Daniela's POV. I heard soft footsteps walking towards my room, kasabay nitong malalim kong buntong hininga habang nakapikit. The door slowly sliding and the heavy steps approaching me. Senyorita, gising na. Ngayon ang unang araw para sa inyan ng mga bulaklak. Narinig ko pang matinis na boses ni Ella. Binuksan ito ang bintana sa kanang bahagi sa aking mismong kama. Matapos ay gumilid sa tiyak kong balkonahe para naman buksan ang pinto doon. Amoy ko na mula rito ang halimuyak ng mga rosas at sunflower. Bulalas itong saan. Maya-maya pa ay naramdaman ko ang paghihilan nito sa aking kumot, pababa sa aking paa. Bangon na dyan. Ngayon din narating si Attorney Ortiz. Dahan-dahan akong dumilat at dumingap sa banda nito. And damang almusal ko sa may balcony. Utos ko. Masusunod. Sagot niya. Naramdaman ko ang mga hakbang nito palabas sa silid kaya minabuti ko nang bumangon at maligo. Maaliwalas ang panahon ngayon. Tamang-tama sa pag-aani ng mga bulaklak. Komento ni Ella habang nasa aking harapan habang inilalapag ang dala niyang almusal. Bahagya lamang akong tumango dito at inumpisa ng kainin ang inain niya para sa akin. Medyo manilitang daw si Attorney Ortiz dahil may dinaanan pang dokumento sa opisina. Tumango akong muli dito. Mabilis ko nang tinapos ang pagkain at bumaba na para tumungo sa taniman ng mga bulaklak. Good morning, Senyorita Daniela. Bati sa akin ang ilang kasambahay. Humimpin ang mga paa ko sa ibaba ng hagdanan. Sandali pa ako na natili doon bago umpisang maglakad palabas. Mang Lucio? Ito na ho si Daniela. Kayo na humbala sa kanya patungo sa taniman. Ani Ella sa katiwala. Masusunod, Ella? Giniya ako nito pasabay sa pickup truck para dalhin sa taniman. Bagaman mas gusto ko sana maglakad, hindi ako piniyaga ni Ella dahil sa mga dumara ang mga truck. Napakaganda ho ng panahon ngayon. Masiglang wika ni Mang Lucio sa akin. Dumingap ako sa bintana at sa imyo, ang manipis na hangin umatake sa aking pisngi at buhok. Base sa malamig na hanging dala nito, ramdam kong basa pa mga down dahil sa pang-umagang hamog. Mang Lucio, ibaba niya nilang ho ako sa sunod na kanto. Kaya ko na ho maglakad. Hindi ko narinig na sagot ito, pero base sa pagmiminaro nito at dahan-dahang pagbago ng takbo bago huminto, pumapayag ito sa gusto ko. Mabilis itong lumabas ng sasakyan at binuksan ang pinto ng pickup truck para sa akin. Ramdam ko ang kamay nito sa aking braso na siyang nagpatigil sa akin sandali. Ako na ho, Mang Lucio. Kaya ko na ho. Salamat. Sigurado ho kayo, Senyorita? Imbes sumagot, binuksan ko ang cane na hawak at bumaba na ng sasakyan. Mag-iingat po kayo, Senyorita. Narinig ko pang bilin nito sa akin. Tumuloy na ako sa paglalakad at tinahak ang madamong daan patungo sa taniman ng mga bulaklak. Sandali akong tumigil sa paglalakad. I startled by the whip of my wind bruises my skin. Ang ilang hibla na mataas na dahon na dumadampi sa balat ko, nagbibigay sa akin ng bagong pakiramdam. I remember the days when I was able to see these beautiful flowers right in front of my own eyes. Hindi ko kailan mamalilimutan ang unang sibol ng mga rosas at sunflower sa unang buwan ng Pebrero. Ito ang lagi kong hinintay kapag pumatak ang buwan, dahil tiyak na hahakot na naman kami ni Daddy. Matiyas na mga napitas sa bulaklak. Ngumiti ako ng mapait bago pinagputuloy ang paglalakad gamit ang cane na hawak. Hanggang sa marinig kong ingay ng mga trabahador sa hindi kalayuan. Lumaki ang mga hakbang ko at may pagmamadaling lumapit sa mga ito. Good morning ho, Senyorita Daniela. Napansin kong tumigil ang ingay, gayon din ang ilang kalus ko sa paligid. I bit my lower lip and gripped the cane in my hand tightly. Oh, bakit tumahimik kayo? Kanina lang ang ingay nyo ha. Hindi nakaligtas sa pandinig kong bulungan ng mga empleyado na hindi marinaw sa akin. Make sure maabot yung mga kota ninyo ha. Ayoko marinig na kunang supply ng bulaklak ay deliver sa dangwa mamaya dahil sa iniunan yon si Smisan. Opo, Senyorita. Halos sabay-sabay na sagot ng ilang trabahante. Tumiim ang labi ko matapos ay pumuhit para maglakad sa kabilang parte ng taniman. Tumigil lamang ako ng mamayang talulot ng rosas na humahalo sa hangin. Dahan-dahan ako yung buko at tinaas ang kamay para abutin ang rosas na nasa aking harapan. Ngumiti ako na madampian ng palad ang bulaklak na rosas. Bahagya akong yumuko para ito'y amuyin. Mas lalo pang lumawang ang tikot na handaan yung pinitas. Ah! Nabitawan ko bigla ang tangkay ng bulaklak nang tumusok na malalim sa akin daliri ang mga tinik nito. Mabilis akong lumuhod para kapayin ang bulaklak na nahulog sa lupa. Natigil lamang ako sa pagkapa na makarinig ng malayang buntong hininga mula sa aking likuran. I shut my eyes firmly. Tila kasi humahalo ng mga bulaklak ang amoy nitong pabango. Napapitlag ako na may kamay na humawak sa palapulsuhan ko at inibot sa akin ang rosas na ngayon wala ng tinik. Hindi ka dapat naglalakad na mag-isa dito. The baritone voice of a man said to me. I scoffed. Sino ka para pagsabihin ako mismo ang sarili kong lupain? I ask instead. Tumayo at pinagpagsadamit ang maraming kamay. Humakbang ito palapit sa akin.
The scent that already pleased me are getting stronger. Hindi mapigilang siminghap para labanan ang mabangong amoy na iyon. Ngunit hindi ito sumagot at natatili lamang sa aking harapan. Who are you? Ulit ko. Hindi ko kilala ang boses ito. Wala rin nagtataka lumapit sa akin ng mga trabahador, kundi si Mang Lucio at Ella lamang. I am Attorney Ortiz. I'm here to discuss to you the last will of your late father, Mr. Robles. Lumunok ako at tumawid ng tayo sa harapan nito. Base sa boses ito, itiyak kong nasa mid-20s lamang ito. Hindi ko alam kung ilang taon pero sigurado ako naglalaro sa 25 to 28 o di kaya 30 to 35 lang ang edad nito. Shall we? He asked in a low but baritone voice. Hindi ako sumagot. Imbes muli ako lumuhod para harapin ang nabitawan kong cane kanina. Nakahinga ako na maluwag nang makaupayon mismo sa aking harapan. Tumayo na ako at tahanda naglakad pabalik ng mansyon. We better use my car. Medyo malayo-layo dito ang mansyon. Nagsalita ito sa aking likuran. I bet my lower lip. Hangga't maaari ayoko maging pabigat kahit na kanino. Ayoko rin maging bastos dito kaya kahit hindi ko gustong ginawa niya kanina, pinalampas ko na lamang yon. I am sorry, Mr. Ortiz, pero kaya ko maglakad mag-isa. He hissed as an answer. Huminto ako sa paglalakad at kumaway paharap dito. Attorney Ortiz, may mali ba sa sinabi ko? Hindi ito sumagot sa akin. Pero base sa pananahimik niya, pinagmasan itong maigi ang itsura ko. Bakit? Ngayon ka lang ba nakakita ng taong bulag, attorney? Tumaas ang kilay ko. Bagay itong tumawa tumakbang ng ilan papalapit sa akin. Hindi ko alam kung gaano ito kalapit pero base sa amoy ng pabango nito, sobrang lapit ito ngayon. For the very first time in my life, ngayon lang ako naasiwa ng ganito sa mga naging kausap ko. My heart is pounding unexpectedly for some reason. Where is your car? Mabilis akong tumaligo dito para mauna na sana maglakad. Ngunit naramdaman kong ginagap itong palapulsuhan ko. Mabilis kong tinaas ang cane kong hawak para sana ito hampasin. Ngunit mabilis na itong nasalag. What do you think you're doing? His voice thundered right in front of my face. Lumunok ako para ibsan ang pananayon ng aking nalamunan. Gusto ko magsalita ngunit labis ang kaba na bumabangon sa puso ko habang nakatayo sa harapan ito. Hindi lang ako komportable na may humahawak sa akin. Napili kong sabihin sa huli. Nasa kaliwa mong kotse ko. I will open the door for you. Tuloy na itong binitawan ng kay na hawak at tumakbang napalayo sa akin. Tulad ng sinabi niya, tumuloy ako sa paglalakad at mabilis na hanap ang kotse na kanyang sinasabi. I'm sorry for intruding myself in. Gusto ko lang makita mga tanim niyong bulaklak. Pukaw niya sa pananahimik ko habang binabagtas namin ang daan pabalik ng mansyon. Hindi ako sumagot. Tahimik lang na nakahilig ang ulo ko sa backrest. Nandito na tayo. Binuksan ko na ang pinto para unan akong pumasok sa loob. Sinilubong naman ako ni Ella. Kamusta ang pagka-harvest? Ani Ella sa akin. Paano sa mga katapos sa trabaho kung puro kanto na chismisa ng inaatupag nila? Nilampasan ko ito diretso ng umakyat sa dating opisina ni Daddy. Naupo ako sa may swivel chair ni Dad. Nilapat ang dalawang siko sa lamesa. Maya-maya pa pumihit na pabukas ang pinto. I shifted on my seat as I smell his scented perfume. Naupo ito sa silyang kaharap ko at ramdam ko nilapag ang ilang dokumento sa lamesa. Here's your coffee, attorney. Narinig kong malamyos na boses ni Ella dito. And here is your tangerine juice, senorita. Please take a seat, Miss Ella. Aniya dito. Agad naman itong naupo sa kaharap na silya ni Attorney Ortiz. Let's start, attorney. Nilapat ko ang aking likod sa silya habang hinihintay ito magsalita. Sa totoo lang, mahirap pa sa akin iproseso ang last will ng daddy mo. Pero wala akong magagawa dahil nangyari na nangyari. Again, my deepest condolences to you and your family. Umpisan ito habang binubuksan na naman ang envelope. Nalatili akong tahimik at hinintay pa ang mga sasabihin nito. Umpisan natin sa mansyon na may sukat na 300 square meters, kasama ang front and backyard. Ayon kay Mr. Robles, ang bayat lupa na ito'y pamamana niya sa nag-iisa niyang anak na si Daniela Robles. Ang lupaing tinatanong ng mga bulaklak ay mapapasa iyo rin ayon dito. Mahigpit kong pinagsalikop pang aking dalawang kamay sa ilalim ng lamesa habang nakikinig. Ang taniman naman ng kape nakapangalan pa rin sa inyo, Daniela. Ang mga lupain sa karating lugar at nasasakupan ng lungsod ng San Antonio sa iyo pa rin nakapangalan. Patuloy pa nito. At ang huli ay ang Robles Group of Company and Robles Hotel nakapangalan kay Daniela Robles, the one and only child of Matias and Matilda Robles. Is that all, attorney? I ask. Naramdaman kong isinilado nito ang hawak na dokumento. Here is the letter that your father gave to you. Binilisan niyang basahin ito once na makakita ka na. Tumikam ang mga labi ko nang itulak niya palapit sa lamesa ang sulat na mahigpit kong hinawakan. Since you are blind. He cleared his throat first before he continued. You will need a legal guardian. I licked my lower lip.
Si Ella ba nakalagay na legal guardian ko? I asked impatiently. Sad to say, it's me. He said in a straightforward tone. Kumulat ang noo ko sa kanyang tinuran. What do you mean, ikaw? Umangat biglang likod ko sa silya. Your parents assigned me as your permanent legal guardian. Because of your disability, you're not able to make decision for yourself without my consent, he explained. And I, Jackson Ortiz, is now your legal guardian. And the guardianship will effectively grant today. Umawang ang labi ko sa kanya mang sinabi. Maaga ako nagising kinabukasan. Plano kong dumalaw sa plantasyon ng kape. Noong isang linggo pa kasi ang harvesting season ng mga kape, gusto kong bisitahin ng mga tao doon kung maayos ba ang takbo ng plantasyon. Do you want me to call Attorney Ortiz? Si Ella. Kumibot ang labi ko habang sinusuklay nito ang lampas balikat kong buhok ngayong umaga. Or why don't we invite him for a dinner tonight? Muling kumibot ang aking labi. What for? He is now my legal guardian. Hindi ko na siguro kailangan pang gawin yon dahil sigurado naman ako na palagi siya nandito. Huwag mo akong gagawin hanggat di ko sinasabi. Mas pinili ko pang sabihin. Okay. Handa ng breakfast sa ibaba. Kumain ka na para maaga ka makarating sa kapihan. Tumayo na ako at nilang Kane sa kotokador at naglakad na palabas ng silid. You have a meeting with the shareholders of Robles Group of Company by tomorrow morning. Aniya sa akin habang naglalakad ako pababa ng hagdanan. Sige, can you please give me the braille documents of RGP at my table tonight? Gusto ko munang pag-aralan bago ko marap sa meeting bukas. Sure, senyorita. Tumigil ako sa paglalakad na makapasok na sa dining area. Napahigpit ang hawak ko sa aking cane dahil sa pamilya ng amoy na sumalubong sa akin. Attorney Ortiz, bulalas na sabi ni Ella sa aking tabi. Good morning, he greeted politely. I pursed my lips. Itinuloy mo rin ang paghakbang palapit sa kanyang bahagi ng silya. Kung sana lagi ako nakaupo. What brought you here in this early morning, attorney? Tanong ni Ella. Tumiim ang labi ko sa tanong niyang yon. Isn't it obvious na kasama sa trabaho niyang palagi ang pagpunta rito? Hindi ko alam kung anong larong gusto ng Jackson Ortiz na to, pero hindi ako papayag na gawin niya basta ang gusto niya sa pamamahe ko na walang permiso. Dinala ko ang ilang gamit ko. Pinakit ko na sa isa sa mga guest room ninyo dito. Tumiim ang bagang ko. So dito rin niya pala balak na tumira? Oh really? Nasa ibaba naman ang salit ko. Ramdam ko ang pananabik sa boses ni Era na magsalita ito. I cleared my throat to cut their conversation. Join me on breakfast, attorney. Baka hindi ka pa nag-aalmusal. Lumingap ako kay Ella pagkatapos. Ella, pakihanda rin ang almusal ni Attorney Ortiz. Wika ko rito. Sige. Nagkaharap na kami ngayon sa hapag kung saan halos wala kaming imik. Pareho kaming habang kumakain. I don't know what's making me so damn uncomfortable. Pakaramdam ko kasi pinanonood niya ang bawat pagbuka ng aking labi kada susubo ko ng pagkain. I heard you're going to the plantation today. Gusto kong sumama para makita na rin kung paano kala ka na negosyo niya dito. I clenched my teeth over the plate. Tahimik kong ibinaba ang kubyertos at pinanasan ng labi gamit ang tissue towel. Sige, kung yan ang gusto mo. I answered quietly after I wiped my tight lips. Good. Kung may mga concerns ka ba about this business or anything, do not hesitate to ask me. I am here to give you some advices over the matter. Gusto kong putulin ang usapan kaya hindi na ako nagsalita pa. Mabilis ko nang tinapos ang pagkain at inihanda ang sarili sa pag-alis. This is yours, attorney? Narinig kong tanong ni Ella dito. Gustuhin ko man itanong kay Ella kung tinutukoy nito, hindi ko nalang ginawa. Kaya dahil malamang ako nakatayo sa tabi nito habang ito'y nakikipagkwentuhan kay attorney. Ang mabuti pa, umalis na kami. Mahirap abutan ang init sa daan. Anito sa bariton ng boses. Miss Daniela, sumakay na po kayo sa jeep ni attorney. Hinawakan ni Ella ang siko ko pasakay sa mataas itong jeep. Is this your Wrangler jeep? I ask, na makapo sa labas sasakyan. Yes, my JK Jeep Wrangler, he said. Gustong umawang na nabi ko sa labis ng mangha. Gusto ko magkaroon ng ganitong jeep dati pa pero hindi ako marunong mag-drive noon. Kaya hindi ako makahiling kay daddy na bilhan niya ako nito. Hindi rin kasi biro ang presyo nito lalapat sa nasabi niyang JK type of jeep. Baka tanghaliin tayo. Komento ko para matigil ng usapan. Wala akong imik habang binabagtas namin ang daan patungong plantasyon. Amoy ko na mula dito ang hilera ng mga kapeng inaani ng mga trabahador. Mukhang marami-rami ang ani ngayon na. Wika ni Jackson. Humalokip-kip ako at tipinansin ang kanyang sinabi. May meeting bukas sa mga shareholders ng kumpanya. You want me to accompany you as your legal guardian? Hindi na ako nakatiyas at gumawi ako dito. No, I can manage. So stop pretending and stop acting like we're okay. Akala mo ba hindi ko napapansin kanina na nagpapanggap ka lang? Well, bakit nga ba hindi? Malaking pera na kasalanan dito. I spout out.
Hindi ito sumagot bagkos ay ginalaw ang kambyo para tumuloy ng takbo namin. Nabuti na lang may suot akong seatbelt dahil kung hindi, baka nuntog ng ulo ko sa kung saan. Are you going to kill me? Iintiw mo sa sakyan ngayon din. Nagpupuyo sa galit kong sabi, but he did not say anything in return. Matulid pa rin kong magpatakbo at halos mabali ang kambyo dahil sa marahas nitong paghila. I ordered you, Attorney Ortiz. Stop this car. Mabilis akong umayos ng upuan nang bigla nitong tapakan ng preno. Napatay naman ang sandal ko sa upuan nang bigla itong lumapit. Tinanggal ang suot kong seatbelt at inulak pabukas ang pinto sa kanyang jeep mula sa kinaupuan ko. Napasingap ako sa mabilis na atake ng amoy niya sa akin. Agad din itong lumayo kaya mabilis akong bumalik sa sarili. Kung yan ang tingin mong pala kong gawin kaya ako narito, then leave. May diin ang bawat salita niya sa akin. Bakit, hindi ba? Hindi mo ako ganun kadaling mapapaniwala na hindi perang dahilan kaya ka pumapayag sa gusto ni Daddy. Narinig kong nagpakawala ito ng marahas na buntong hininga sa aking tabi. Leave my car. Bumaling ako sa banda niya. Hindi ako makapaniwalang pabababain nga niya ako. What? I said get out of my car. Nanginginig ang mga kamay, nahinila kong cane sa aking kandungan at binuksan ko iyon. Mabilis akong bumaba ng kanyang jeep kahit pa hindi ko alam kung nasa na ba kami. Hindi pa man ako nakakalayo, narinig kong sumarang pinto ng kanyang jeep at tumarulot na iyon paalis. Nakagat ko ng mariin ang aking ibabang labi. Lumingon ako sa banda kung saan ko narinig ang ugong ng papalayong jeep. Bastard! I said while gritting my teeth. Ito na ang huling beses na gagawin niya ito sa akin. Gusto ko man maging emosyonal, tinatagan ko ang aking loob. Minabuti kong ituloy ang paglalakad patungo sa taniman ng kape, pero hindi pa man ako nakakalayo, narinig kong may sasakyan ng paparating. Base pa sa tunog nito, ay alam kong ito ang Wrangler jeep na Attorney Ortiz. Get in! Narinig kong utos ito nang huminto sa tapat ko. Hindi ko ito pinansin. Patuloy ako naglakad habang hawak na mahigpit sa kamay ang aking cane. There is no way I would ride in his jeep again. Pagkatapos ang ginawa niya kanina. Come on, Daniela. Malayo pang taniman dito at mapapagod ka lang kung lalakarin mo hanggang dito. Sadi Jackson. Tumigil ako sa paglalakad at gumawi paharap dito. Call me Senorita. Senorita Daniela. May mataas na tonada kong bigkas dito. Dinig ko pa mula dito ang bahagyan niyang pagtawa. Fine, Senorita Daniela. Will you please get in the car now? Isang ngiti ang pinakawalan ko bago pumihit paharap sa daan. Ganyan, attorney. Dapat alam mo kung saan ka dapat lumugar. Humakbang na ako, tuloy mo rin ang paglalakad. Hindi ko narinig na sumunod ang jeep nito sa akin. Bagkos ay ang pagbukas at pagsara ng pinto nito at ang malalaking yabag na pampalapit sa akin ang nagpatigil sa paglalakad ko. Sa labis kong gulat, hindi na ako nakapalag nang bigla niya akong kargahin. What the? Ano ba? Ibaba mo nga ako? Malakas kong pinagsusuntok ang dibdib nito kahit pa alam kong wala namang silbi pa kung gagawin ko yon. His big arms wrap around my back and others at my legs. Damn! I could smell his scented perfume. No! It's not his own perfume. His own scent. His natural scent that gave so much thunder in my heart. Damn! Put me down, attorney! Ginawa niya nga ang aking sinabi. Dinaba niya ako sa mismong loob ng kanyang jeep at mabilis sa sinuot ng seatbelt. I can only receive orders from you as long as it's part of my job. Sa palagay mo, hindi kita sagutin kapag iniwan kita naglalakad na mag-isa sa ganito kainit na daan? Ano na lang sasabihin sa akin ng daddy mo kapag napahama ka? He talked to me in a straight and firm tone. Hindi lamang yon. Sobrang lapit ito na akala mo isang kaibigan lang kausap. Sino ba nagpababa sa akin? Di ba ikaw? Tsaka huwag mong idadami ang daddy ko sa usapan. Why don't you leave him at peace? I said now yelling. Just because he is the reason why I'm fucking stuck with you. Natigilan ako ng kampasin ito ang bubong ng kanyang sasakyan. Ilang beses ko narinig na nagganti ang mga bagang nito nang dahil sa galit. Sorry ha, kung napipilitin ka lang sa trabaho mo, hindi ko yun sa Jack, wala kang pagpipilian kundi ang tanggapin na isang bulag na katulad ko. Narinig kong buntong hininga nito sa aking tinuran. Ilang sandaling namatawi sa pagitan namin ng katahimikan bago ko naramdaman ang unti-unti nitong paglayo. Umayos ako na upo na maramdaman ko itong muli sa tabi ko na ngayon binubuksan ang kanyang makina. Habang biyahe, wala kami parehong imig. Kung hindi pa namin marating ang taniman ng kape, hindi ito magsasalita. Nandirito na tayo, he said in a low and calmly voice. Mabilis naman ako bumaba, gamay ang cane na hawak. Mula dito, irinig ko ang matinis na boses ni Yana na aking kababatang papalapit sa akin. Daniela! Napatras ako nang yakapan niya ako ng mahigpit. Kamusta mga ani? Baka napapabayaan ninyo. Yun agad ang bungad ko dito. Kumalas ito sa akin. I'm sorry, senyorita. Maayos naman po ang takbo ng ani. Nakadalawang elf truck na mga tauhan. Good, sagot ko.
Inuumpisan ko na maglakad palayo dito para tumungo sa taniman ng kape. Narinig kong nagpakilala dito sa Attorney Ortiz na siya naman agad sinagot ni Yana. Mariin akong bumikit at umiling bago tuloy ang paglalakad. Lahat ng madaanan ko'y binabati ako ngunit wala isa man sa kanila ang pinansin ko. Kilala nila ako. Hindi ako basta-basta bibigay sa ngiti ko kahit na kanino. Alam kong hindi ako dapat maging mabait sa mga tauhan ko dahil sa kalagayan ko. Dahil kapag binigyan ko sila ng pagkakataon, baka abusuhin lang nilang kalagayan ko. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang mapatid dahil sa napakakalat na kaing. Kaya diretso akong sumubsob sa kaing ng kape. Senyorita! Narinig kong sigaw ni Yana. May mga kamay na humawak sa akin para tulungan ako makatayo at pinagpag ang lalay na suot kong pantalon. Are you okay? Nakilala ko pa ang boss na yun, Attorney Ortiz, ngunit hindi ko magawang magsalita. Malinaw ko narinig ang mga bulong-bulungan sa paligid habang iba'y nagsasisihan sa nangyayari. Nanginig ang labi ko lumakabawi. Ramdam ko ang pag-iinit ng dalawang pisngi ko sa hiyang natamo. Sinong nag-iwan ng kaing dito? Ha? Sa daraanan ko? My voice was shaking. Mas mahigpit ngayon ang hawak ko sa aking cane. Agad naman tumahimik ang lahat. Nawala ang ingay at bulungan sa paligid. Sabihin nyo, sino? I shout. Naramdaman ko ang kamay nito sa akin at tumarap sa mga tao. Walang aamin sa inyo? Sige, you are all fired. Malakas kong sigaw. Nangyari, tama na. Si attorney, I clench my teeth. Sino ka para tawagin ako sa pangalan ko? Who are you talking to, Attorney Ortiz? May diin kong sinabi. I said enough. May lalim na boses niyang sinabi. Ramdam ko na sarapan ko ito base sa amoy nito at ang init ng kanyang presensya kaya tumingala ako. Kailangan ko pa bang sabihin sa mga itong kalagayan ko? O baka pati sila nagbubulag-bulaga na rin? Hindi po, senyorita. I heard a soft voice of Yana at my ride. Wala pa rin aamin sa inyo? Naramdaman kong may humakbang pamalapit sa akin. Ako po, senyorita. Boses yun isang babae na tiyakong kaedanan ko lamang. Hindi ko po sinasadya. Puro na po kasi ang kain kaya hindi ko po ang nabuhat sa mga kapakargador. Nanginginig ang boses ito na magsalita. Hindi ko tinatanong ang dahilan mo. Mataas na tonada kong sabi. Humarap muli ako sa mga tauan na siya mga wala pa rin imik bago bumaling sa tiyakong direksyon ito. You're fired! Hindi ko nahinintay pa ang pagmamakaawa niya dahil mabilis na akong tumalikod para bumalik na sa jeep ni attorney. Naghintay pa ako nilang sandali sa loob ng jeep bago ko marinig na bumakas ang pinto ng driver's seat. Are you done talking to them? Naipakilala mo na bang sarili mo? May pang-uuyam kong tanong. Hindi ko ito narinig na sumagot imbes, binuhay nitong makin at pinatakbo na paalis sa lugar na yon. Pakitanggal ang babaeng yun sa listahan ng mga pasasahulin sa katapusan. Gusto ko ibigay mo ng buong sahod niya mamaya lang. Nakahalokip-kip kong saad habang nakahilig ang tingin sa bintana. She worked hard for her family. Siya lang inaasahan ng pamilya niya. Wika ni Jackson. Kumunot ang noo ko, tumarap dito. Also, you had a chit-chat with that stupid girl? Come on, Daniela. Stop being too stubborn. He said in a low but rumble voice. I said, call me, Senorita Daniela. Attorney Ortiz just scoffed. Mas naroon na dukot ang mukha ko dahil sa ginawa niya. Alam nilang kalagayan mo. Lahat ng kaing nasa gilid ng taniman, eh tinabi nilang lahat iyon dahil alam nilang paparating ka. Lumunok ako at hindi sumagot. So, anong gusto niyang palabasin? Kasalanan ko pa pala kaya ako napatid sa kaing? You are the one who's not on the right track. Wala nagsabi sa'yo dahil ayaw kanilang mapahiya. Tumiim ang labi ko at pinagbuti ang hindi pagpansin dito. She is the breadwinner of their family. Hindi ka sana nagpadalas-dalas sa desisyon mo. He added. Hanggang makarating kami ng villa, wala pa rin akong imig. Diretso na ako sa aking silid at pinilin kay Erin na wag akong iistorbohin. Dumapapa ako sa kaming aking kama at tuy unti-unting bumagsak ang aking mga luha na kanina ko pang pinipigilan. I don't want to be so rude. Hindi ako yun. Hindi iyon ang dating Daniela. Pero kada maisip kong kalagayan ko at kung paano nila ako awaan, sa kalagayan ko'y bumabangon ang galit dito sa puso ko. I know that this is not the right thing to do, but I'd better throw down my own knives. Nang sa ganun, hindi ako ang unang masaktan. Daniela's POV. Gabi na nang pinasya kong bumaba para maghapunan. Wala si Attorney Ortiz. Hindi ko alam kung kumain na ba ito kung ayaw lang sumabay sa akin. Hindi na rin ako nagtanong kay Ella tungkol dito. Wala ako narinig kay Ella tungkol sa nangyari sa plantasyon kanina. Sigurado ako nakarating na sa kanyang balita tungkol sa pagpapatalsik ko sa tauhan sa kapihan. Ella, nakanda na ba ang braille documents ng RGB? Basag ko sa katahimikan. Na kay Attorney Ortiz pa ho, senyorita. Tumango ako. Ako na lang kukuha sa kanya. Eh, nasa kapihan pa ho. Inaasikaso ang mga aning kape. Nagkasakit kasi si Delphine kaya wala mag-aasikaso doon. Hindi ako nagsalita. Tahimik muli ako bumalik sa pagkain.
Senyorita, yung tungkol ho kay Ara, yung tinanggal nyo kanina sa trabaho, sabihin mo pumasok siya bukas. Ho? Sige po, senyorita. Binaba ako ng kubyeto sa tuminom ng tubig sa baso bago tumayo. O bakit na ako sa aking salita taganda sa pagligo? Nakaupo ako sa gilid ng bata bang pinupuno ito ng tubig na malinig ang ugong ng sasakyang dumating. Attorney Ortiz, ano nangyari sa inyo? Tanong dito ni Ella. Pinihit ko pa sa nanggripo at sinarang pinto ng banyo. Sinimulan ko ng ilubog ang katawan ko sa tubig at pumikit. Kahit pa masarap sa pakiramdam ng tubig, hindi ako mapakali dahil sa nag-aalang boss ni Miss Ella dito kanina. Ano naman kaya nangyari sa isang yon? I sighed. Tumayo ako at tumiretso sa shower para doon ituloy ang pagligo. Matapos ang 20 minutos kang pagbababad sa shower, umahon na ako. Wearing my pajamas, diretso na ako namabas ng silid para puntan si Attorney Ortiz. Tumigil ako sandali. Saan ba dito ang silid niya? Kinakapa ko pa ang nagdaan ng pinto at tinikit doon ang tenga. Ngunit gaya ng ilan, tahimik sa loob. Huminto ako sa tapat ng huling pinto. Dahan-dahan kong iniangat ang kamay ko sa malaki nitong dahon at yumuko. I stepped more closer and put my ear at the door. Narinig kong malalaking yabag sa loob at bago pa ako makalayo, naramdaman kong bumukas na ito. Hindi ako agad nakagalaw. Hindi dahil sa iyang nangyari kanina kundi sa pamilyar na amoy na umatake sa akin sa mismong harapan. Isa pang nagpapakaba sa akin ay ramdam kong bago lamang itong paligo dahil sa body wash at shower gel na umahalo sa hangin. Sinabi sa akin ni Ellen na kinukuha mo raw documents for RGP? I hummed as an answer. Pasok ka. May tinatapos kasi akong kaso kaya hahanapin ko pa. Napalabi ako at nagatubili. Humigpit din ang hawak ko sa lane, lalo pat nang maramdaman kong lumawag ang pagkakabukas ng pinto. I'll just wait here outside, I said with my chopping lips. Wala ako narinig mula rito. Hindi ko din narinig na humakbang ito o umalis man lamang sa aking harapan. I sighed. Sige, papasok na ako. Just walk straight to the table in front of you. May sila sa kanan mo. Narinig ko ang mga yabag nito palayo sa akin, kaya diretso na ako naglakad at sinunod ang kanyang sinabi. Kinampa ko muna ang lamesa sa aking harapan bago kumapo sa may silya. Isang librong naroon at tiyak kong isang lighter base sa pagkakahaba ko dito. Do you smoke? I ask. Naramdaman ko ang mga yabag nitong palapit sa akin at tumayo sa tabi ko. Napapitlag ako ng hawakan itong kamay ko. Napahigpit naman ang gagap ko sa lighter na hawak, but his hand is too strong and soft. Yes, I do smoke. Tuluyan itong binawi sa akin ng kanyang lighter. Marain kong kinagat ang ibabang labi dahil sa inakto. Of course, he did. Halos lahat yata ng mga kalalakihan na ninigarilyo na sa ngayon. Iilan na lamang sigurong hindi pa. May I know how old are you, attorney? I heard his soft laugh. Hinila nito ang silyang malapit sa akin at naupo. I am young, wild and free, sagot ni Jackson. Kumurap ako. Kahit pa hindi ko nakikita ang reaksyon niya, tiyak kong malawak ang misa nito sa akin. And I am not ignorant or easy to not understand what he was trying to say. Mabilis kong binuksan ang cane na aking hawak at ang kanan tatayo ng pigilan niya. Hey, relax. I'm just kidding. He chuckled while his hand illegally gripped my arm. Take your hands off me, attorney. My voice is profound and strong. Sorry. Alright, go back to your seat. Nanatili ako nakatayo habang hindi pa rin ito binibitawan ng aking braso. Ganyan ka ba talaga? Hindi porke ganitong kalagayan ko, pwede mo na akong hawakan basta gustuhin mo. You don't have any right to touch me, attorney. It's illegal. Idinain ko pa ang huli kong sinabi dito. You just go back to your seat and let's talk first. I just hissed. Hindi ako pinapaniwala na ako ngayon ang binibigyan niya ng utos. I need the real documents of RPG right now, Attorney Ortiz. I'll give it to you, pagkatapos natin mag-usap. Saad ng binata. Wow, so may kondisyon pa pala bago niya sundin ang utos ko? You are taking advantage of my situation, attorney. Again, it's illegal. Isa akong abogado. Alam ko kung may nilalabag man akong batas o wala. This is harassment. I now clearly enunciate. Doon na ito humalakak sa akin. I swallowed hard as I heard his sexy roar. Pumikit ako. Bakit ba kailangan ko pang pansinin ang bagay na yon? Fine, pagsuko niya. Malaya na nitong pinakawala ng braso ko at lumayo na at naglakad patungo sa kung saan. Narinig kong may binuksan nitong drawer at mayapay naglakad na ito pabalik sa akin. I swallowed hard as I heard his sexy chortle. Pumikit ako. Bakit ba kailangan kong papansinin yon? Here are the finances and the overall report for the past 2 years as the legal advisor of your dad. I have an access to all the reports and expenses of the company as your daddy Matias granted. Nilapag nito sa lamesa ang folder. Muli akong bumalik sa pagkakaupo at kinapang ilang pato na folder sa aking harapan. The document is already written in braille. Pinasadya ni Mr. Robles simula na mangyari ang aksidente sa'yo. I bit my lower lip.
Dahan-dahan kinapa ang mga dot na naroon para mabasang laman niyon. One thing I'm worried about is your Uncle Rodolfo, wika ni Jackson. Gumawi ako kung sa nagmumula ang boses niya. Uncle Rodolfo? He raised a fund for the NGOs at hindi biro nilalabas ng pera kada buwan para nasa nasabing proyekto. Uncle Rodolfo is the second cousin of Daddy Matias. Ito ngayon ang direktor ng Robles Hotel. Isinara kong folder at bumaling na dito. Thank you, attorney. Pag-aaralan ko mga ito at ang sinabi mo. Tumayo na ako, tumaligo na dito. Ngunit agad din akong bumaling paharap. Napano ko pala kanina? Narinig ko si Erang sumisigaw. Tinulungan ko lang mga tao na ikarga ang mga kaing sa truck. Medyo umay pawis at mandumi ako nang umuwi kanina. Sagot ni Jackson. Tumiim ang labi ko. Amoy pawis? Ano bang amoy niya kapag pawis? Mabilis kong pinagalitan ang sarili ko at umayos ito sa harapan ko. Si Ara, I said lowly. Nag-init ang dalawang pisngi ko ng maalalang insidente kanina. Ara, oh, the brunette girl. I arc a brows at him. Brunette? Nabigyan niya agad ng description ng babaeng yon kahit ngayon pa lang niya nakita. What about her? He asked in a baritone voice. Lumunok ako dahil ramdam ko nasa harapan ko na itong muli. The scent that already suffused me and those hot deep breath from his mouth is so damn making my body flinch. Sinabi ko kay Elang papasukin siya sa trabaho bukas. Yumuko ako matapos ko yun sabihin. I already talked to her. Magka-schoolmate pala kay dati? I clenched my teeth. So you already had a heart-to-heart talk with that brunette, huh? I said it sarcastically. He chuckled a bit. Where did you learn that? Binalik ko ang isi sa labi at tumaas ang kilay dito. Akala mo ba inosente ako sa mga ganyan? Alam ko pag interesado ang lalaki sa isang babae. Really? I guess you're not. May himig ang boses ito na magsalita. Mas tumiim ang labi ko. Sinungaling. Hindi niya ako maluloko. She's pretty. Sagot ni Jackson kapag daka. Doon na napawi ang mga ngiti ko sa labi. Pretty? Yeah, she's pretty. Kilala siya sa buong campus namin ng college. Papalit-palit rin ito ng boyfriend dahil sa haba ng mga nakapila. Alam ko hindi ito nakagraduate dahil maaga namatay ang tatay niya dahil sa atake sa puso. Huli ko nang malaman na sa kapiya na pala ito nagtatrabaho. Gabi na, baka mapuyat ka pa. Putol ni Jackson sa humahabang usapan. Tumango lamang ako dito tag-umpisa ng maglakad. Binuksan pa nito ang pinto para sa akin. Pero dahil sa bit-bit kong folder, mahirap para sa akin na makadala ng maayos. Let me help you with that. Tangkapan itong kukunin mo na sa akin ng mga folder na ang pigilan ko. No, kaya ko na. My voice is shaking cause I already feel him all over my skin. Are you sure? He asked in a hushed voice. Hindi ako sumagot. Inayos ang mga folder na sa aking braso pero dahil hawak ko sa kamay ang isang cane, dumula sa mga ito pababa sa sahig. Agad akong lumuhod para yon damputin. Attorney Ortiz helped me with some folders. Inabot niya ang mga iyon sa akin. Alam kong ayaw mong tinutulungan ka. But it's not bad to ask for help, Daniela. Hindi ako kumibo. Pinagpatuloy ang pagsasalansa ng mga folder bago tumayo. Good night, attorney. Bigkas ko sa matatag na boses. Diretso na ako naglakad palabas ng kanyang silid. Wala na ako narinig pa mula dito kaya pinagbuti ko ang paglalakad para makarating agad sa sariling silid. Matapos kong i-review ang ilan sa mga papeles, may nabuti kong matulog na. Bukas ko na lang itutuloy pag-aralan ng ilang papeles at ang tungkol kay Uncle Rodolfo. Yan! Bagay na bagay sa iyong suot mo, senyorita. Gumiti ako ng bahagya kay Ella. Kahit pa hindi ko makita ang itsura ko, alam kong presentable ang gaya ko ngayon sa suot na red jumpsuit with black coat na binigayin ko ng black stilettos. Paano ang ganda kasi ng height mo, pang model? Umiling ako dito. Tama ng pambobola, halika na't baka maliit pa tayo. Diretso ng sasakyan sa Robles Hotel kung saan doon gaganapin ang meeting na unang beses kong dadaluhan. Good morning, Miss Daniela Robles. Halos sabay-sabay na bati sa akin ng mga empleyado ng hotel. Isang tipid ng ngiti naman ang ginanti ko sa mga ito habang hawak na mahigpit sa kamay ang kina si Daddy Matias mismo ang nagregalo. Pumasok kami sa conference room kasama si Ella. Kahit pa sinabi ni Attorney Ortiz na siya ang dapat kong kasama sa board meeting, hindi pa rin ako iniwan ni Ella. Matanda lamang sa akin ang 5 taon nito. Una siyang nanilbihan binasekretary ni Daddy noon. Hanggang sa kalauna naging sekretary ako na buhat na maaksidente ako. Is everyone here? I ask Ella as we pass the open door. Yes, senyorita. Natigilan ako sandali sa pamilyar na amoy. Pero sinantabi ko na alam kong wala dito ngayon sa attorney. Narinig kong bumati sa akin ang ilang shareholders bago kumupo sa pinakakabiserang upuan. Our deepest condolences to your late father and CEO Matias Robles and your mom. Bungad ng boss na nasa aking kanan. You must be? I ask. Benedict Sanchez, the marketing manager of Robles Hotel. Tumango ako at gumawi sa akin kaliwa.
Si Uncle Rodolfo ito, iha. Muli akong tumangot, nilapat ng kamay sa folder kong hawak. Binabasa ko yung gamit ng written braille. So from now on, I will take charge of the company and I promise to give you my best as your new CEO of Robles Hotel and Robles Group of Company. May ilang bulong-bulungan ako narinig na hindi naman malinaw sa akin. Hanggang magsalita si Uncle Rodolfo. Are you sure na kaya mong patakbohin ng dalawang malalaking kumpanya sa kalagayan mo? Mas lumakas pa ang bulong-bulungan. Ang iba sang-ayon sa sinabi ni Uncle Rodolfo habang ilan piniling wag magsalita. Bulag ako pero hindi ako baldado, Uncle. As you can see, nababasa at naiintindihan ko nakasulat dito. Itinaas ko ang folder kong hawak. Kilala ko rin kayo isa't isa, lalo na yung mga nagpapakilala. Gumawi ako sa banda ni Uncle Rodolfo nang itahimik sa kanyang silya. Gusto kong ituloy ang nasimula ni Daddy at mas palaguin pa negosyo iniwan niya sa akin. Kung may problema kayo or concern sa kakayahan ko magpatakbo ng kumpanya, ako lang ang dapat nakakausapin nyo. Oh, before I forgot, Dad assigned Attorney Ortiz as my legal guardian. Pero mas mabuting ako ang unang dapat makaalam bago siya. I'm here. Natigilan ako na marinig kong boses ito mula sa malayo. So kanina pa pala siya nandito. Agad na nagpawisan ako sa hindi ko malamang dahilan. Narinig nyo naman ang sinabi ng kliyente ko. I am her legal guardian. Hinintay kong may sabihin pa ito ngunit hindi nito nagsalita. Hindi ba't mas kailangan natin na mas stable na pundasyon? Yung mas may kakayahan patakbay na negosyo iniwan ni Matias. Si Uncle Rodolfo. I smiled vigorously. Pinakita kong hindi ako apektado kahit pa lumakas muli ang bulong-bulungan. Last time I checked, ako pa rin mas may laking share sa kumpanya na to. 70% to be exact, right Uncle? Hindi sa ganun iha. Ang sinasabi ko bilang may karanasan sa negosyo, baka pwedeng ibigay mas na nararapat ang posisyon. You are not capable of doing this kind of job. Buhay naman ang plantasyon ng kape at bulaklak. Bakit din lang yan ang pagtuon naman ng pansin sa ngayon? Minamaliit mo ba ang kakayahan ko, Uncle? Mataas ang tono kong sabi. Hindi sa ganon, iha. Meeting is done. You may now leave, ladies and gentlemen. Tumayo na ako at tumigil si Ella habang ako dumiretso sa opisina ni Dad na konektado lamang sa conference room. Nakidalhan mo nga ako ng juice, Ella. Naupo ako sa sofang naroon at tinubad ang coat na suot. Pero natigilan ako dahil sa pamilya ng amoy na bumati sa akin. Attorney Ortiz, what are you doing here? I know you're there, attorney. I said while lining my back against the couch. Narinig ko ang mga yabag nito palapit at naupo sa aking harapan. You did a great job, Daniela. Wika ni Jackson sa mababang boses. Tumiim ang aking labi dahil sa pagtawag niya sa aking pangalan. Kailan ba niya ako matututunang tawagin senyorita? I just did my part as a CEO of this company. Taas na akong sinabi. He chuckled on my remarks. Hindi ko nagustuhan ang ginawa nito kaya kumulot ang aking noo dito. Did I say something funny, attorney? No, wala naman. I should have get going. May kaso pa akong pupuntahan, baka gabihin ako ng uwi mamaya. So kaya pala siya nandito para lang magpaalam at gagabihin siya ng uwi? Who cares, attorney? Kahit hindi ka pa umuwi, ayos lang. I am not your mother, neither your wife. I chuckled humorlessly. Just what I've had expected. So see you when I see you, Daniela. Nakagat ko sa labi ko. Isang insulto ba yung sinabi niya? Pwes hindi naman ako tinamaan. Taas noo ko habang pinapakiramdaman to sa paligid. Pero yung naminuto nagdaan, hindi pa rin to tumatayo. There was no movement or sound from Attorney Ortiz and his stand still everywhere. What is it, attorney? Are you sure wala ka talaga nakikita? There is a lace of humor in his words that made my jaw clench. Excuse me, attorney. Kung wala ka magandang sasabihin, mabuting umalis ka na. I heard a soft sigh coming from him. Doon ko lamang ito narinig na kumilos. Alright, I'll go ahead. See you, senorita. I pursed my lips while my hand is making a tight fist over my skirt. Nang lumapit ang pinto pasaray, bumaling ako sa bintana kung saan aninag ko ng bahagya ang liwanag na naroon. Wala pa akong pinagsasabihan tungkol dito, kahit pa si Miss Ella. Sabi ng doktor na tumingin sa akin, 10% na lang daw ang tsansa na makakakita pa ako dahil sa damage na tamo ng aking mata mula sa aksidente. Pero mas malaki daw ang chance na makakita ako kung makakahanap ako ng donor na match sa akin. Pero hanggang ay naghihintay pa rin ako sa tawag ng doktor ko. Every now and then, bumibisita ako sa kanya para sa bumuha ng check-up. Matagal-tagal na rin mula na mangyaring aksidente yun. Isang linggo bago ang graduation namin nangyari yon. I was taking my master's degree in management that time. Pagkatapos sana nito'y hawahan ko na lang isa sa kumpanya ng pamilya. Pero habang pa-uwi pa sa kanya ng aking kotse, galing school nangyari ang di ko inaasahan. May isang kotse ang biglang lumampas sa lane. Huli na para makabawi. Dahil din sa madalas na daan, hindi ko na nakontrol agad ang preno. Nagising na lang ako na wala na makita. That was the worst happened to me in my graduation day. Para kumilig sa kanilang langit at tupas na nangyari. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kaso.
Pero kung ako masusunod, gusto kong pagbayarin na may gawa nito sa akin. Simula noon, gusto ko nang palagi mag-isa. Wala akong kinakausap isa man sa kanila dahil mas gusto ko magkunong sa sariling silid. Wala rin naman pinagkaiba kung lalabas ako. Pareho lang din naman na makikita ko kundi kadiliman. Pero hindi ako sinukuha ni Dad. He helped me to get over my fear. Siya naging matako at mga paa para maling makabangon. He sent me a tutorial teacher who could help me read and write using Braille. Hindi naging madali nung una pero sa huli natutunan ko rin. Siya rin na nagbigay sa akin ng lakas ng loob para bumangon at ipagpatuloy ang buhay. Pero kaakibat to na mas pinili ko rin mag-isa at ipakita ang kaya ko pa maging independent. That's why I don't give my trust so easily and close my heart to anyone so no one could hurt me. Pero panandalian lang palang lahat ng yon. Matapos ko malaman ang aksidente si Daddy at Mommy, parang mas lalong nagdilim ang lahat sa akin. Pero hindi ako sumuko. I need to get up and continue what I've had started. Hindi ko bibigyan si Daddy Matias at ipapakita ang kaya kong bumangon muli at patakbay ng mga negosyong iniwan niya sa akin. Diretso na rin ako na uwi matapos ang meeting. Gusto raw ako makausap ni Uncle Rodolfo, ngunit hindi ako nagpa-unlock. Gusto ko naman ang busisiin ang mga dokumentong binigay sa Senator ni Ortiz bago ko makipag-meeting dito. Nakaupo ako ngayon sa hapag at hindi ginagalaw ang pagkain. Kaharap ko si Miss Ella na siyang inalok kong sabihin ako ngayong gabi. Bakit kaya wala pa si attorney? Tanong niya. Miss Ella, hindi ako tanong ng mga nawawalang tao. E tinuloy kong mali ang pagkain. Ito naman, parang tinatanong lang eh. Balita ko kasi nasa office daw siya kanina. Nagkausap pa kayo? Ibinaba akong hawak na kubyerto sa tinuon ng mukha sa harapan. Gana ba kaimportanteng malaman ang bawat kilos niya? Or his whereabout? I am not interested, so please, wag natin pag-usapan na wala dito. Tss, nagtatanong lang eh. Wika nitong mali sa akin. Tumaas na ang kilay ko rito. Okay, fine. Pagsuko niya. Kumibot ang labi ko at hindi rin ito natiis. May kaso daw siyang tinatapos. Hindi ko narinig na sumagot si Miss Ella. Pero alam kong malawak ang naging ngiti nito sa akin sinabi. Why are you so interested with Attorney Ortiz? May kakaiba ba sa kanya? Pagkikibit balikat ko dito. Hindi ko masabi. Ang unfair ko naman kung ganon. Ani niya. Kumulat ang noo ko dito. What do you mean unfair? Narinig ko pang binaba nitong hawak na kubyertos at namunok ng tubig bago nagsalita. Hindi ko ma-explain kasi nga hindi ko naman sa nakikita. I chuckled with disbelief at nauwi pa sa mas malakas pang pagtawa. Come on, I am not interested in him. I'm just wondering why he got your attention. Because he's none of those typical guys I've had met before. Grabe sa sex appeal, madam. I chuckled with disbelief at nauwi pa sa mas malakas na pagtawa. Tumiim ang aking labi bago hinila ang baso ng juice sa aking harapan. Alam mo yung mala Adonis, tapos alon-alon yung buhok, mamula-mula yung kutis, tapos may alam-lam na mata. Hindi lang yun, ang tangos pa ng ilong at ang pula ng labi. Enough, may diin kong sabi. Hindi ko naman pinabadescribe sa kanya kung ganito ko gwapo, pero sa tingin ko'y tama ng sinabi niya para mapukaw niya ang atensyon ni Miss Ella. Nasa facial description pa lang ako ha? Paano pa kaya kung buong katawan na? I said enough. Natigilan ako na manood sa ilong ko ang pamilya niyang amoy. Anong meron? Nag-aaway ba kayo? Naparinok ako na marinig kong buo nitong boses. Hindi nga ako nagkamali. Dumating na si Attorney Ortiz. Good evening, Attorney. Kumain ka na ba? Maupo ka na. Gusto mo ipaghain kita? Baka sa boses ni Miss Ella ang pagkataranta. I just hissed. Gaano ba kagwapo itong mo ko na to para pati si Miss Ella ay mataranta ng ganito? Actually, nag-dinner na ako with my client. Pero dahil inanok mo ko, hindi ako tatanggi. Oh, sure. Teka, kukuha lang kita ng plato at kubiertos. Nagmamadali ang hakbang ni Miss Ella palayo sa amin. Walang pasabi itong naupo sa katabi kong silya, kaya mabilis akong bumaling dito. Hindi dito ang pwesto mo. Doon ka tumabi kay Miss Ella. Sinabi ko habang nakabaling ang tingin dito. He paused for about a second and I turned my face toward the table again. Bakit di ka makaupo sa kabisera nang sa ganoy wala kang katabi doon? Pumihit muli ang ulo ko dito. Kahit pa hindi ko ito nakikita, alam kong malawak ang ngiti nito. I know him in a short period of time. Piloso po at walang pakundangan kung magsalita. Are you making fun out of me, attorney? Wait, I've done nothing, Daniela. How could you be accusing me, ha? Umirap ako dito, tahimik na lang na tinuloy ang pagkain. Pasalamat ang mukong nito at bumalik din agad si Miss Ella. Kamusta ang kaso mo, attorney? Si Miss Ella. Ayos naman, medyo nagkakaproblema lang pero kaya namang ayusin. Sagot nito. Bakit? Mabigat bang kaso mo ngayon? I sighed while chewing my food in my mouth, not wanting to mingle with the conversation. Rape case ang hawak kong kaso. Ani dito. Gosh,
I pray for the best result of that case. Sana'y maparusahan ang may sana. Narinig kong paghimig itong tawa sa sinabi ni Miss Ella, kaya tumigil ako sa pagsubo. Actually, I'm on his side. What? Oh, ano na kayo na mangyayari? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Miss Ella. I believed in my client, so nothing to worry about, he answered. Doon ko na binaba ang hawak na kubiertos at bumaling sa banda nito. How about the victim? Ganun na lamang ba yon? Kahit alam mong siya may sala. That's part of my job. And besides, my client is not yet proven guilty. And I'll do everything para manalo ang kliyente ko. I shook my head. Wala ako sa lugar para ipagpilitan ang akin. That is profession and I'm nothing against his principles. Ano sa tingin mo mangyayari kung mananalo yung client mo? Sure for the victory. Hindi ko na dinampot pang muli ang aking kubiratos at tuluyan ang tumayo. Pakidalhan mo ako ng hotties at silid ko. Maliligo lamang ako. Utos ko kay Ella bago ako tuluyang humakbang palayo. Natigilan ako na maramdaman kong pinigilan nito ang aking palapulsuhan. Hindi ka pa tapos kumain. I scoffed. Wala na akong gana. Binawi kong kamay ko dito ngunit hindi niya binitawan. Continue your food. I'll be at my room. Narinig kong tumayo ito at pinakawalan ako bago ko marinig ang marahan itong hakbang. Senyorita? Boses yun ni Ella. Gawin mo ang inutos ko. Humakbang na ako para umakit na sa aking silid. Hindi ko mapigilang isipin ang nangyari kanina lang sa komedor. Anong palabas yun? Ako dapat ang una mag-walk out. Pero ano itong ginagawa niya? So alam naman pala niya na hindi siya welcome dito at wala siyang lugar sa kahit isang sulok sa manso na to. Senyorita, ito na ho ang tea ninyo. Nilapag nito sa lamesa ang dalang tea. Hindi ako nagsalita habang nasa may veranda. Dito ako pinapalipas ang oras kapag hindi ako dalawin ng antok. Masarap kasi ang panggabing hangit tahimik na paligid. Kumain pa ba si Attorney Ortiz? Wala sa lab na tanong ko. Eh hindi na lumabas ang kanyang silid na bad trip yata sa tangkamong pag-walk out. Tumingin ang aking labi at kinapa ang hati sa aking harapan. Ano ba ang tingin mo kay Attorney? Pumilig ang ulo ko sa pinagmula ng boses ito. Anong klaseng tanong ba yon? Gusto kong umalis na siya dito sa mansyon. Yun ang namatawing sagot ng aking labi. He is your lawyer, guardian. Bakit mo naman naisipang paanisin siya? Natigilan ako. Bakit nga ba? Ano nga bang dahilan? Pero alam mo, sa tingin ko may girlfriend na niya si Attorney. Lagi ko nahuhuling may kausap sa phone at ang lawak pa ng ngiti. Girlfriend? Hinigop ko ang tiyat at binaba yun ang ubod ng ingat matapos ay gumawi ang ulo patungo dito. Matutulog na ako. Maaga pa ako sa anhin ng bulaklak bukas. Tuluyan na ako tumayo at naglakad patungo sa aking kama. Hinila ni Miss Ella ang aking kumot pa itaas at tinagod yun sa akin. Good night, senyorita. Pumikit ako at tinintay itong makalabas. Dumilat lamang ako na may lapat at ito natuluyan ang pinto. Girlfriend? Totoo kaya ang sinabi ni Miss Ella? Yun ang naiwang tanong sa isip ko bago ko hilahin ang antok. Daniela's POV. Complete attire na ako na mababa kinabukasan para mag-almusal. Inaasahan kong naroon si Attorney Ortiz kaya sa mismong kabisera ko ng silya piniling maupo. Nakanda na bang sasakyan ni Mang Lucio? Tanong ko kay Miss Ella. Pasensya na ho, senyorita. Wala pa ho si Mang Lucio. Nasa kabayanan ng paruhot na siraan. Ganun ba? Tumawag ka na ng ibang trabahador para ipag-drive ako patungong Taniman. Sige ho. Narinig kong sagot nito. Gumawi ang ulo ko sa tiyakong direksyon ni Attorney Ortiz na siyang tahimik naman na kumakain. Ano naman ngayon ang problema niya? Binilig kong muli ang pansin sa pagkain at pabilis na lang yung tinapos. Inianda ako ng sarili sa pag-alis, hawak ang aking cane na may humintong sasakyan sa aking harapan. Sumakay na po kayo, senyorita. Tinulungan niyo ako makasaya at nilapitan ang seatbelt. Mag-enjoy po kayo sa pag-aani. Masiglang wika ni Ella sa akin. Salamat. Sagot ko pero sandali ako natigilan. Ready? Mabilis ako lumingon sa boss na nagsalita sa aking tabi at maramdamang ni-start itong muli ang makina. Attorney? Wika ko sa malakas na boses. Yes, senyorita? His baritone voice awakened my blood and runs unexpectedly throughout my nerves. Wait, anong ginagawa mo dito? Ako na lang magdadala sa iyo sa taniman. Pinasibad na ni Jackson ang sasakyan habang di pa rin ako makapaniwala. Tahimik lang ako habang daan. I did not enjoy the wild winds and the warm weather that usually gives happiness to me kapag ganitong bumibisita ako sa taniman. It's just because of my busy heart that's beating fast. Parang gusto ko nang maniwala sa sabi-sabi nila sa iyo. What others say to me is none of my business. Nanatili ang ulo ko sa labas ng bintana at tumulukip-kip ng upo. He chuckled a bit that sent shivers to my back. Yeah, you're right. Sagot nito. Doon na ako gumawi dito. Dahil sa bagyang liwanag na nakikita ko, medyo naaninag kung ano yun ito. I gasped and looked away.
Bakit ka nandito? Wala ka bang trabaho? Tanong ko habang pilit na kinakalma ang sarili. I'm actually working right now, he said and chuckled again. Kumibot ang aking labi. Tama naman ang kanyang sinasabi. He worked for me. Bukod sa akin, wala ka namang ibang tinatrabaho? Bukod sa rape case mo? Any girlfriends? Again, I heard him chuckled. A sexy laugh that made my heart trembled. Hindi ko sinasabi ang ibang bagay pagdating sa trabaho, sagot ni Jackson. Tumangutang ako dito. So, totoo palang hinala ni Miss Ella. Girlfriend nga niya yung lagi daw niyang kausap sa phone. Bakit mo natanong? Umayos ako ng upo at pinagbuti ng pansin sa bintana. Nothing. Nakwento kasi sa akin ni Ella na lagi ka may kausap sa cellphone. Sinabi ba niya sa'yo na girlfriend ko yung lagi kong kausap? I clenched my teeth. Bakit parang masyado ako interesado sa bagay na yun? Bakit, hindi ba? Buo ang loob kong tanong. He then chuckled again. Mas sumigit naman ngayon ang pagkakayapos ko sa aking mga braso. You don't have to answer. Hindi naman importante. I don't have a girlfriend right now. He cut off my words. Umiling-iling ako dito. What would you expect, Daniela? Walang lalaking umaamin na may girlfriend sila sa harap ng sino mong babae, especially a blind person like you. Nandito na tayo. Itinigil ni Jackson ang sasakyan. Inalalayan niya ako makababa kahit pamatigas ang aking pagtanggi. Tapos na palang anihin ang mga sunflower, tara sa taniman ng rosas. Hindi agad ako nakagalaw nang hawakan itong aking siko. What's the problem? Kaya ko na maglakad mag-isa. Sabit ko dito. Ngunit hindi nito binibitawan ang aking siko pagkos ibahagya niya ako hinila para ituloy muli ang paglalakad. Magandang umaga ho, senyorita. Attorney, salubong sa amin ang ilang trabahador. Magandang umaga rin ho, Mang Julian. Sagot ni attorney dito. Kailan niya nakilala ang mga tauhan dito? Nagtataka man, hindi ko na lang pinansin ang bagay na iyon. Halina ho kayo, dadalhin ko kayo sa pitasan ng mga goods na bulaklak. Tahimik akong sumunod habang nakalalay pa rin sa siko ko si Attorney Ortiz. Mukha nakakarami-rami na ho kayo ha. Wika ni Jackson sa aking tabi. Naku, eh magaganda ho kasi ang tubo ng mga bulaklak ngayon. Tamang-tama sa darating na araw ng mga puso. Masigla nitong asinagot. Dito po muna kayo maupo, senyorita. Giniya ko ni attorney sa monoblocks kung saan hindi ko ramdamang init ng araw. Marahil nasa maliit kaming silong para pahingahan ng mga nagkaani. Ara, pakidalin mo nga mga senyorita ng juice at sandwich. Narinig kong utos ni Mang Julian. She also worked here? Tanong ko. Hindi ko na napigilang itanong. Wala dapat akong pakialam, pero dala ng kurusidad kaya ako itanong. Kailan kasi na maraming tao dito ngayon, senyorita, kaya nagpadala kami galing kapihan. Sagot ni Mang Julian. Hindi na ako sumagot na nanalig ko may mga yabag na papalapit. Ito na ho ang juice at sandwich, senyorita. Magandang umaga ho at sa inyo, Attorney Jackson. Tumaas ang kilay ko sa kanyang tinuran. Attorney Jackson? Kailan lang niya nakilala to? Tapos natawag niya na sa first name? Good morning, Ara. Kamusta kayo dito? Ayos lang. Mabuti na kapunta ka. I pursed my lips. Tahimik lamang ako nakikinig sa kanilang usapan. Sumabay na kayo sa akin paghatid ko kay Daniela para diretso na tayo sa inyo. Doon na ako tumingala. I only saw a shadow of him on my right side kung saan ito nasisinaga ng araw. Saan ang punta nyo? Birthday po kasi ng kapatid pong bunso. Inimbitahan ko si Jackson na sa amin mananghalian. Sagot ni Ara. No, hindi sila sasabay sa sasakyan. Mariin kong sabi. The silence lingered for a moment. Wala akong pakialam po na mabas man akong maldita o masamang ugali, pero ayoko nang ideya ang naisip ni attorney. Nako, ayos lang. Maglalakad na lang kami pa uwi. Hihintay na lang namin doon sa Jackson. Sabad ni Ara. I clenched my teeth. Hindi ako sumagot. How dare her calling him in the first name in front of me? Walang galang. Fine, I told her. Paano ho? Babalik na ho ako sa trabaho. See you later, Jackson. Ilang minuto nang wala si Ara, hindi ko na ulinig ang nagsalita si attorney sa akin tabi. So, kaya para sinamahan mo ako dahil may bakang pupuntahan? Basag ko sa katahimikan. Gusto mong sumama? Tanong ni Jackson. Nanatili ako sa ganong ekspresyon. Nagpapatawa ba siya? Kahit kailan hindi ba ako nakasalamuha sa mga trabahador ko? No thanks. Baka makaistorbo lang ko sa romantic scene nyo. Narinig ko ang buntong hininga nito sa aking tabi. Kaya mas pinagbuti ko ang matigas sa ekspresyon. She is so kind and polite. Walang ibig sabihin ng pagpunta ko sa kanila. Umirap ako. Ano bang gusto niyang palabasin? Na walang something sa kanila? Eh ganun din yun. Papalusot ko pa. Umuwi na tayo. Agad akong tumayo. Again, I heard heavy sigh coming from him. Sige, sagot ni Jackson. Hinatid niya ako pa uwi. Hindi rin to nagtagal dahil tumungo nga ito kila Ara. Oh, bakit ang bilis naman nakauwi? Salubong sa akin ni Miss Ella.
Pagod na ako. Diretso na ako naglakad papasok. Talaga ba? Eh bakit sambakol yung mukha mo? Sinabayan ako nito sa pag-akit sa aking silid. I said I'm tired. Anong gusto mo? Ngumiti ako? Eh si Attorney Ortiz, mukhang nagmamaglaling umalis. Nag-away na naman kayo, no? Pumaling ang ulo ko sa direksyon nito at sumimangot. Hindi, may lakad lang yun kaya nagmamadali. Tumuloy ako muli sa paghakbang hanggang sa marating kong pasilyo. Saan daw ang punta niya? Doon na ako tumigil at tumarap dito. Isang ngiti ang namatawi sa aking labi. Alam mo ba kung saan nakatira si Ara? Oo, bakit? Mas nalang lumawak ang ngiti ko dito matapos ay tumalikod na. Bumili ka ng birthday cake at mga lobo. Mariligo lang ko at pupunta tayo kila Ara. Wala naman siguro masama kung invite ko ang sarili ko sa party. Saka I have my presence kaya bakit ako mahihiya? Sakay ng kotse si Miss Ella, tumulo kami patungo sa bahay ni Ara. Akala ko malapit lamang sa siya ng bahay nito, pero tumakbo din ng kami ng higit 20 minuto sa daan. Nandito na po tayo, senyorita. Ako na hong bahala sa cake at tobo. Bumaba ako, hawak ang aking cane. Malakas ang tawanan sa paligid. Puro tawa ng mga batang aking narinig. Hinuli ni Ella ang aking braso. Dito po tayo papasok sa nilang bakuran. Napansin ko biglang pagtahimik ng paligid. Bagaman naroon pa rin ang hagikik ng mga bata. Senyorita Daniela, magandang tanghali ho. Mabuti tapadaan kayo. Boses yun ang isang ginang na palagay ko yung nanay ni Ara. May dala ho akong cake at tobo para sa anak ninyo may birthday. Saad ko? Naku, hindi na sana kayo nag-abala. Halika't pumasok muna kayo sa loob. Ah, si Attorney Ortiz ho? Eh, hindi ko na napigilang itanong. Ah, si Jackson ba? Kasama ni Ara, bibili daw sila ng ice cream sa bayan. Ang mabuti pa pumasok na kayo sa loob para makakain. Tumiem ang aking labi. Sila? Magkasama sa bayan? Ganun na ba agad sila ka-close para magkasamang tumungo doon? Dito na lang kami sa labas. Ani Miss Era dito. Kung ganun eh, sa may kubo na lang muna kayo. Tutol doon na kapeso si Ara kanina. Doon nga kami dinala ng ginang. Pinaganda na niya kami ng spaghetti at ang cake na dala namin kanina. Bakit pa ba naisipang pumunta dito? Ang daming dasing doon sa may katabing mesa. Bulong sa akin ni Ella. Ayaan mo na. Puro tauhan naman sa kapihan ng mga nandito. Eh yun, nasa isa pang lamesa. Mukhang hindi mga taga dito eh. Kanina ka pa rin pinagbubulungan. Ano yung pa sa akin? Huwag mo nalang pansinin. Ilang sandali pa nagsimula ng palaro para sa mga bata. Maingay ang narental nilang video okay kaya hindi ko marinig ang sasakyang huminto sa kay sina Ara at Attorney Ortiz. Tingnan mo si Ara. Mukhang bagay na bagay sa rin ni Attorney. Barita sa buong bari ang paniligo ng Attorney John. Humigpit ang hawak ko sa tinidor dahil sa narinig mula sa matatandang taga-baryo. Mukhang may naumiyo na nga yata ang mga yan eh. Tingin mo, abot-abot ang ngiti ni Ara. I clenched my teeth. Bigla akong tumayo at kinapa ang aking cane sa lamesa. O bakit? Takang tanong ni Ella sa akin. Saad ko? Umuwi na tayo. Teka, kanarating lang ni Attorney. Teka, tatawagin ko. Attorney! Napakagat ako sa labi dahil sa malakas na boses ni Ella. Agad din akong bumalik sa pagkakaupo dala ng hiya. Anong ginagawa niyo dito? Bahagya ako yung mukha na marinig ang buong boses itong nagsalita. Inaya kasi ako. Inigit ko ang braso nito sa aking tabi para pigilan. Nag-aya kasi si Ella dito kaya sumama ako. May mga dala kaming cake at lobo. Pangungula ko. Ah, oo. Tama, ako nga pala nag-aya. Narinig kong alanganing tawa ni Miss Ella dito. Kumain na ba kayo? You want ice cream? Bumili kami ni Ara. Sure, attorney. Sagot dito ni Ella. Ayoko, diet ako. Saad ko sa manipis sa tono. Ramdam ko ang tingin sa akin ni Miss Ella pero mas nakakapagpakaba sa akin. Kung ano ang iniisip ni attorney sa akin ngayon. Kanina lang kasi ayoko sa mama dito tapos ngayon, maabutan pa niya ako nasa mismong bakuran na ni Ara at nakikikain. Senyorita, nandito kayo? Ang malambing na boses ni Ara ang pumukaw sa amin. Hindi ako sumagot. Tanging si Miss Ella lamang sumagot sa mga tanong niya. Naramdaman ko ang tumabi sa amin at kailangan kinaloko kung sino yon. Kung alam ko lang na gusto mong sumama, hindi na sana kita hinatid pa uwi. He whispered right through my ear. Biglang tumuwid ang likod ko sa ginawa niya. Ilang beses din ako napalunok dahil sa isiping hindi nito kinagat ang paliwanag ni Miss Ella. I am just being generous to my employee. A peace offering din sa tangkak pag mapatalsik sa kanya sa trabaho. I shrugged my shoulder and nod. Palagay ko'y sapat ng dahilan yon para hindi na niya usasain pa ang pagpunta ko rito. He just hummed at my remarks. What is that, ha, attorney? Kulot daw akong tanong. Nothing. You want ice cream? I pursed my lips. Hindi ako mahilig doon pero parang gusto kong malamigan ang lalamunan ko dahil kanina ko pa naramdamang nag-iinit ito pati ang aking pisngi. Sige na nga, I said. Umalis na sa tabi ko at naglakad palabas ng kubo.
Sa tingin ko'y wala na si Ella sa tabi ko nang ayain ito ni Ara para kumain ng ice cream. Senyorita, nandito pala kayo? Gumawi ang mukha ko sa boses na yun ni Yana. Isang tipid ng ngiti ang ginawad ko dito. Nandito pala yung mga classmate natin ng high school. Gusto ko sana makita, kaya lang hindi nito maituloy ang dapat sabihin. Sige, susunod ako. Hihintayin ko lang bumalik si Ella. Wika ko. Talaga? Siguradong matutuwa mo ngayon. Nasa dulong table lang kami, ha? Mayapay narinig ko ng mga yabag nito paalis. Mas dalong umingay ang paligid. Patuloy ang palaro para sa mga bata. Kasabay din ang ingay ng video kahit kuntuhan ng mga bisita. Pasensya na ako natagalan. Pinagkaguluhan kasi ng mga bata eh. Narinig kong sabi nito na tumabi sa akin. Napakisit ako na hawakan itong kamay ko para ibigay sa akin ang baso ng ice cream. Hindi ko alam kung anong flavor ang gusto mo, kaya kinuha ko na lang lahat. You have all the flavor of mango, chocolate, and strawberry. He whispered again right through my ear so I could clearly hear what he says. I like my lower lip. Thanks, sagot ko. Tikman ko ang dalan itong ice cream. Bagaman halo-halo ng lasa, masarap pa rin. Ako na maghahatid sa iyo pa uwi. Mukha nag-enjoy si Ella sa mga bisita ni Ara. Wika na Jackson sa akin. I like my lower lip again. He is too close. Kung nakakakita lang ako, tiyak na iisipin ko may namamagitan sa amin ni attorney. Damn, I could feel his hard chest at my shoulder. Pati na rin ang mainit itong hininga sa aking leeg at pisngi. Inaaya pala ko niya na sa table ng classmate namin noong high school. Pwede mo ba akong samahan? Humarap ako sa banda nito. Hindi ko alam kung gaano ito kalapit sa akin, pero ramdam ko ang hininga nito sa aking mukha. Saan ba dito ang table nila? Pag-iwas ko. Ubusin mo muna ang ice cream mo bago kita dalhin doon. Utos si Jackson. Sa huli, hindi ko rin naubos ang ice cream dahil busog na ako. Siya na rin nagpatuloy nito at nag-ubos niya ng mabilis dahil lusaw na. Tara, pag-aya ko dito. Wait, let me wipe your lips. Huli na para umiwas dahil lumapat na ang hawak ng tissue sa aking labi. I pressed my lips and turned to his side. Meron pa ba? Muli kong inulit ang ginawa at tinitay ito magsalita, ngunit hindi ito sumagot. Only the heavy sigh and clenching of jaw would be heard between us. Let's go. Kinapa akong aking cane sa lamesa at tumayo. Hindi na ako nagprotesta na alalayan niya maglakad palapit sa lamesa ni Yana. Senyorita, narinig kong salubong sa akin ni Yana. Hi Daniela, kamusta? Mas nalo akong gumaganda. Tanda mo pa ba ako? Si Gertrude? Panimula sa akin sa matinis na boses ng babae. Pasensya na, masyado na kasing matagal yun, kaya hindi ko na kayo maalala. Pag nakita mo sila, tiyak maalala mo. I heard the familiar voice of Ara in front of the table. Wala nakapagsalita isa man sa sinabi nito. Kaya ngumiti ako para ibsan at itago ang inis dito. Yes, for sure. Matandain naman ako. Kilala ko kung sino yung mga taong mabait at nagbabait-baitan lang. Komento ko. Aba, malakas palang pakiramdam mo. Ako ba? Tanda mo pa? Si Gael, ang pinakagwapo sa seksyon natin noon. Hindi na ngayon, no? Pigil dito ni Yana. Ito naman, panira. Pakilala mo naman kami sa kasama mo. Isang boses ng babae ang narinig kong nasalita. Si Attorney Ortiz, my lawyer and my guardian. Pakilala ko sa mga ito. Hi, nice meeting you all, he said in a low but full voice. Wow, attorney, ilang taon na kayo? Pwede mo kuha ang number nyo? Wikang mo rin ang babae. Tigilan mo nga, Fiona. Nakakaya kay Jackson. Boses yun ni Ara. Bagyang tumaas ang kilay ko sa sinabi nito. She kept calling him in his first name. Ano bang meron sa kanila? I'm 30, single, sagot nito sa mga kausap. Narinig ko ang tili at tuksuhan ng mga ito sa sagot na yun ni Attorney Ortiz. Ara, single oh? Di ba magkakilala na kayo way back college? Si Yana. Balita din on sa campus na nagdi-date kayo. Dugtong pa nito. I pursed my lips. Kaya pala ganito na lang sa nakaklose dahil may something na sa kanila noon pa. Kaya rin sa first time lang niya tinatawag ito dahil magkakilala na silang matagal na. Bigla akong tumayo, hawak ng mahigpit sa kamay ang cane. I have to go, I said. Sinimulan ko ng humakbang palayo nang magsalita si Ara. Salamat sa pagpunta, senyorita. Hindi ako sumagot, bagkos binilingan ko si Attorney Ortiz para ayain ang umalis. Maiwan ka na, Jackson. May kasama namang umuwi sa senyorita eh. Boses muli ni Ara. Sige, maiwan ka dito. Pakitawag mo na lang si Ella, I said in my tight lips. Pero laking gulat ko nang tumayo ito. Paano? Mauna na kami. Ako mag-aatid kay Daniela. Hinawakan ako ni Jackson sa braso, kaya wala na ako nagawa kundi sumunod dito. Habang pauwi ng mansyon, hindi ko binabasag ang katahimikan. Pero may lamang ako nakalukip-kip at nakahilig sa aking upuan. Pero hindi ko na napigilan, kaya bumaling na ako dito. Since when do you know each other, ha? Huh? I mean, si Ara. College? Nag-take ako ng review noon na makilala ko siya. We hang out and that's it. Hang out?
What do you mean by that? He chuckled. Kailan ko pa bang sabihin sa'yo yun? Matagal na yun. Tinikom ko mga labi. Yes, he has a point. Wala na sa lugar ang pagtatanong ko. Hindi ko maintindihan kung bakit nagkaroon ako ng interes sa personal niyang buhay. Nagtatanong lang naman ako. Nasa'yo naman yun kung sasagutin mo o hindi. Narinig kong mali ang pahaging itong tawa. Why is it so important for you to know my personal life? Paano kita makapagkakatiwalaan kung dito palang mahirap ka na mapaamin? Doon sa Jackson na malakak na malakas. A sexy laugh that made my heart convulsive. Kung hindi ka lang bulag, iisipin ko interesado ka sa akin. He said in a chortle. Dumiin ang pagkakasnal ko sa upuan. He thrashed up to my both cheeks. Pakiramdam ko rin pinagpawisan ako kahit malakas ang hangin na sumasalubong sa amin. Yes, I am blind. Pero may taste naman ako pagdating sa mga lalaki, no? Bawi ko rito. Ouch! That was hurt. Aniya habang tumatawa. I arc my brows at his way and shook my head. Bakit ba ako nakikipag-usap pa dito? Ay mukha namang di siya seryoso sa lahat ng sinabi kanina. Gabi na na makauwi kami sa mansyon. Tinawagan ko si Ella at sinabing on the way na raw ito pa uwi. Hindi na ako kumanit, paniling magpahinga na lang muna sa silid. Nasa may terasa ako na makarinig na mahihinang katok sa pinto. Ella, ikaw na ba yan? Si Jackson to. Anito sa mababang boses. Dahan-dahan ako naglakad palapit sa pinto at binuksan iyon na may maliit na espasyo. Ayaw mo pa raw kumain kaya dinalan kita na mainit at tsaa. Sandali ako na natili sa ganong pwesto bago luwagan ang bukas ng pinto. Pasok ka, pakiragay mo na lang sa mesita. Naglakad ako pabalik sa may terasa at tumayo doon. May gusto ka pa ba? He asked softly. Gumawi ako kung saan banda ng galing ang boses ito. Wala na, salamat. Buong akala ko iaalis na ito, ngunit naramdaman ko ang mahakbang nito at tumayo sa aking tabi. Magandang pagmasdan ng takip silim dito. Wika ni Jackson sa aking tabi. I know, dati ko na itong nakita. Kung pwede lang araw-araw kong hilingin na makita itong muli, ginawa ko na. About your case, wala pa bang balita sa pwedeng donor ng mata mo? Pumikit ako at muling dumilat. Kahit pa parehong namulatan ko, hindi ko pa rin nakalimutan ngumiti. I'm hoping na magkaroon na ng donor ang mata ko. Saad ko dito? Are you afraid? He asked now in low tone. Sa totoo lang, marami akong kinatatakutan. Afraid of living in the dark side forever. Afraid of being alone and left by anyone. Pero sa tingin ko'y dumating ng kinatatakutan ko noong mamatay si Daddy. Wala. Wala akong kinatatakutan. I response. Paano kung dumating ng pagkakataong makakita ka? Anong unang mong gagawin? I grip my banister tightly at gumawi sa banda nito. Gusto kong pagbayarin ng mga may gawa sa akin ito. Wala akong narinig na sagot mula kay Jackson. Tanging buntong hininga na lamang ang aking narinig. Sige, ipatatawag na lang kita paghanda ng hapunan. Saan ni Jackson para putuloy ng usapan? Hanggang kailan ka dito? Bumaling ako dito na alam kong nanatili pa rin sa ganong pwesto. Kailan mo balak umalis? Nandito naman si Ella para bantayin ako at alagaan. Aalis ako kapag tuluyan ka na makakita. Wika ni Jackson. Lumunok ako na marinig ko mga bagnitong papalayo sa akin. Daniela's POV. Tulad ng mga nakarang araw, panay ang bisita ko sa taniman ng Bulaklak kasama si Mang Lucio. Madalang ko namang mapansin si Attorney Samanson dahil sa hawak nitong kaso. Kung minsan nga ginagabi na ito ng uwi dahil sa dami ng kasong hinahawakan ngayon. Dumating na ba si Attorney? Tanong ko kay Era nang dalhan niya ako ng tsaa sa salid sa isang gabi. Kadarating lang, senyorita, mukhang pagod na pagod. Inaya ko nga akong kumain kaso busog pa raw siya. Kinagat ko ang ibabang labi at tumilig ang ulo dito. Pakigawa mo pa ako ng isa pang tsaa, utos ko. Sige, sandali lang. Mabilis na wala ang mga yabag nito sa aking silid, kaya kinapa ko sa aking kamang aking 90s at binuhol iyon sa aking bewang. Ilang sandali pa'y pumasok ito, bitbit ang mainit at tsaa. Pakalagay mo lang dyan sa misita at makakaalis ka na. Inayos kong suot at pinusod ang buhok na mataas bago hilahin ang tsaa sa misita. Mabagal at siguradong lakad ko palabas ng aking silid kung saan papunta ako sa silid ng attorney. Marahan akong kumatok sa pinto nito bago ko marinig ang mga yabag na papalapit. I filled my lungs with soft air and tried to paint a smile when the door quickly opened. Agad akong sinilubong ng pamilya niyang amoy at ng shower gel na palagi niyang gamit. Hi, good evening. Ginalan pala kita na mainit at tsaa. Hindi ko narinig na sumagot si Jackson, pero ramdam ko ang dahan-dahan itong paghila sa hawak kong tasa. Delikado ang humawak ka niya nito. Alam mo naman siguro kung bakit. Sad ng binata. Hindi ko pinansin ang kanyang sinabi bagkos. Iniyakbang ko papasok ang mga paa ko kahit pa hindi niya sinabi. Kamusta ang trabaho mo? Mukhang busy kaya tinitong mga nakaraang linggo. Naramdaman ko naman na mainit ng palad kasi ko para igiyang maupo sa solo set na naroon. Medyo nagkasabay-sabay lang ang kaso. Mahirap naman tanggihan. Tumangutang ako dito.
May kailangan ka ba kaya ka nandito? She asked smoothly. Sa totoo lang, wala naman akong sasabihin. Gusto ko lang siyang kamustahin. Dinalan lang kita ng tsaa. Aalis na rin naman ako. Tangka na ako tatayo na magsalita ito. Just a minute. Tatapusin ko lang ang paniligo ko. What? Tuluyan na akong tumayo. Nasa banyo ako taniligo ng kumato ka. He said with a lace of humor. Lumunok ako at maring kinagat ang ibabang labi. Hindi malayang wala itong ibang saplot habang nakikipag-usap sa akin ngayon. You pervert! Duro ko dito gamit ang hawak na cane stick. Narinig kong humalakak ito sa akin sinabi, kaya mabilis akong tumaligod para sana umalis, ngunit nasa maling direksyon pala ako. Muntik na ako matumba dahil sa natabig kong bagay. Kung hindi lamang ito mabilis na nakalapit para sa puy ng bagay na yon at ang balakang ko, baka tumihaya na ako sa sahig. Hindi lang inaramdaman kong may malambot na bagay na bumagsak sa mismong paanan ko, kaya ako nanigas mula sa pagkakahilig dito. I heard him curse while his hand tightly gripped my waist. I'm sorry. My body flinched and tried my best to get away from his strong arms, but he did not let me. Wait, baby. Napasingap ako sa katagang binigas sa Jackson, lalo pa naman sa magpit ang hawak nito sa akin, pamalapit sa kanya. I could feel his naked body, his stomach, his chest and his clad hips and legs that give me goosebumps. Dahan-dahan itong inayos na lagay ang bagay na hawak sa kabilang kamay, matapos ituloy nang bumitiw sa akin. Naramdaman ko rin pinulot itong malambot na bagay na iyon na nasa aking paanan. Hindi nga siya nagsisinuling na galing siya sa banyo. Sigurado akong tuwali ang nahulog sa paanan ko kanina. Oh shit, Daniela. Are you alright? Lumapad ang palad nito sa aking siko. I have to go. I startled. Hindi na ito nagsalita pa na umpisan ko maling maglakan. Hindi nito inalis ang kamay sa aking siko hanggang hindi ko nararating ang pinto. Good night, attorney. I murmured and stepped outside his room. Wala na ako narinig na sagot mula dito. Malalaki rin ang hakbang ko palayo at nang marating ang sariling silid, mabilis ako napasandal sa likod ng pinto. Oh God, Daniela! I whispered shakily. Ito pa lang ang unang beses na tumibok ng malakas ang puso ko. I don't know why. Maybe because he is an intruder? Pero bakit wala naman ako naramdamang mali sa ginawa niya? Iniwasan na lang niya may aksidente yung mangyari sa kanya kaya ginawa niya yun. But why my heart is pounding so fast? Diretso na akong umiga sa kama at pumikit ng mariin. Ilang beses na akong bumaling-baling sa kama at paulit-ulit na binilikan ang eksena nangyari kanina sa kanyang silid. Damn! I could still feel his scorching body on mine, his arms, chest, and strong pair of legs that leave me breathless. Napahigpit ang yakap ko sa unan. I never felt this kind of attraction towards with anyone before, especially now. It is not normal na may maramdaman akong attraction sa kanya, ngayong hindi ko pa naman siya nakikita. Pinilit ko na lang matulog kahit na paulit-ulit ko lang bumabalik sa akin ang eksenang iyon. Good morning, senyorita. Ang aga mo yata nagising ngayon. May lakad ka ba? Bati sa akin ni Erin na matatan ako sa may komedor at umiinom ng mainit na tsokolate. Plano kong pumunta sa hotel. Hindi ko pa ito nabibisita mula nang mamatay si Dad. Okay, sige. Mabibihis lang ako. Hindi na. Kaya ko na mag-isa. Dito ka na lang. Darating ang mga importer natin ng bulaklak ngayong araw, hindi ba? Oo nga pala. Kung ganon, si attorney na lang isama mo. Humigop muna ako sa tasa bago umiling. Pilit na umaaktong kaswal kahit paramdam kong sumikto ang puso ko nang maalala ang enkwentro na namin kagabi. I cleared my throat and speak. Hindi pwede, busy yun sa trabaho niya. Wala akong hiling ngayong araw, pwede kitang samahan. His baritone voice invaded our conversation. Tumikom ang aking mga labi at tumayo. Hindi na kailangan, ayos lang ako saka ayokong abalahin ka pa sa trabaho mo. Binuksan ko ang hawak na cane stick, ngunit ramdam kong hinawakan niya ito. I am working right now, saan ni Jackson? I rolled up my eyes kahit pa hindi ko ito nakikita. Hinawi ko ang cane stick at diretso na umakyat sa hagdanan para maligo. Ayaw mo bang samahan kita? Sinabay nito ang pagkakyat ko ng hagdanan. Hindi ko kailangan ng chaperon. I can go there even without your help. I clearly enunciate. Bakit ang sungit mo yata ngayon? Kagabi lang dulanan mo pa ako ng tsaa tapos ngayon ang suplada mo? Tumigil ako sa paglalakad. Pumikit ng mariin para pakalmahin ang malakas na tibok ng puso. Manit ba siya? Hindi ba niya napapansin na hindi ako komportableng kausap siya dahil sa insidente na nangyari kagabi? Wala ka na doon. You can do whatever you want today. Pumasyal ka sa kapihan. O kaya dalawin mo si Ara. Basta ayoko makasama ka. Doon na nito ginagap ang braso ko para pigilang lumiko kami sa pasilyo. Look, I'm sorry about last night. Hindi ko intensyon na bastusin ka. It's my bad. Hindi ko kinonsidera na puro babae kayo dito sa mansyon at bulag ako. Ganon? Putol ko sa sinasabi ni Jackson. Narinig ko ang mabigat itong buntong hininga habang hawak pa rin ang aking braso. It's not what I meant. Then what? Humarap ako sa tingin ko ang direksyon kung nasaan siya. Again,
He answered me with a heavy sigh. Umismid ako, tinawi ang kamay nito para ituloy yung paglalakad. But his footsteps keeps on following me. Tiimbagang akong humarap dito tumingala dahil sigurado ako nakatayo lamang ito sa aking mismong harapan. Okay, fine. I'll be ready in 30 minutes. Tumaligod na ako muli dito at mabilis na pumasok ang aking silid, hindi para maligo, kundi para ibagsak ang katawan sa kama. What happened, Daniela? Akala ko ba iniiwasan mo na siya? Pero bakit ito ka na naman? Umiiling ako at sinantabi na lang ang sentimiento dahil sa nakatakta akong lakad ngayong araw. Ikaw nang bahala kay Senorita Attorney. Malakas ay sinara ni Ella ang pinto ng kotso ni Jackson na siyang nagpakislot sa akin. Gusto ko sanang sumakay sa backseat pero marin akong pinigilan ni Ella. Hindi naman daw kasi maganda kung gagawin ko siyang driver. Let me fasten your seatbelt. Wika ni Jackson sa akin. Natangkang lalapit kunit mabilis ko lang nakapa ang belt at inilak iyon na mahigpit. Thanks, I'm fine. Diretso lang ang ulo ko sa unahan at hindi malamang pumihit dito. Alright, he said and he started on the engine. Hindi niya rin ako nagtanong kung bakit kotse ang dala niya imbes na kanyang Wrangler Jeep. Isa pa, ayoko namang isipin masyado ako interesado kahit pa sa maliliit na bagay katulad nito. May meeting ka bang pupuntahan ngayon? Wala naman. Gusto ko lang bisitahin ng hotel. May masama ba? Taas kilay kong sagot. Nahimigan kong umisi ito sa naging sagot ko sa kanya. Mas lalo pang tumaas ang kilay ko. Ano nakakatawa, attorney? I am not laughing. Mabilis itong kambyo. Ngunit alam kong sanadya niyang maging ganun ang tono ng pananalita para mainis ako. I blew out a breath. Hindi nilang pinansin to. Less talk, less stress. Kaya kahit papanis ang lawi ko buong biyahe, ayos lang. Basta hindi ko makausap ang pilosopong to. We arrived at the hotel around 11 in the morning. Ang plano ko sanang paglilibot hindi ko nagawa dahil may nihanda na pala silang lunch para sa amin. Kaya ang plano kong surprise visit hindi nangyari dahil nabisuhan na pala ni Ella ang manager ng hotel sa pagdating ko. So here I am, in their high-class luxury suite, eating lunch with Attorney Ortiz. The food is great. Komento ni Jackson habang narinig kong hinihiwa nito ang steak sa plato. Of course, this is a 5-star hotel. What would you expect? Hinila ko ang baso ng wine at marahan niyong sinimsim. Actually, I am expecting more, pero hindi na rin masama. Tumaas muli ang kilay ko. Tinuloy na lang ang pagsubo. Bakit ba kailangan ko pa makipagtalo dito? Ano naman ang alam niya sa negosyo? Matapos namin mag-lunch, inumpisan ko ng ributin ng hotel. Hindi naman ako nahirapan dahil kasama kong hotel manager na siyang madalas kong kausap. Tahimik naman lang sa tabi ko si Attorney Ortiz na siyang minsan nagbibigay ng komento tungkol sa napupuna ko sa hotel. Why don't you give your customers a promo discount? Total malapit naman ang February. Lumingap ako sa pinanggalingan ng boses ito. Anong palagay mo sa hotel ko? Motel? Jackson laughed at my remarks. Hindi ko naman napigilang tumigil sa paglalakad at tumarap dito. Hindi ko naman sinabi magbigay ka ng isang buong manok kada makaka 24 oras ang mga guests mo. What I mean is, yes, you can give them 30% off if they keep on checking in at Valentine's Day. You know, I am not generous enough para gawin ko yon. Maybe 10% will be better. Matapos ko yung sabihin, tumalikod na ako dito at pinungkahin nga sa manager ng hotel ang suhetsong iyon ni attorney. Kapag mas maaga sila nagpa-reserve, gawin mong 20% off. Utos ko sa hotel manager na kausap. Yes, ma'am, sagot nito. Dumiretso naman kami sa lobby kung saan dinetalye sa akin ni manager ang dami ng mga guests na dumarating kada isang oras. Hindi na ako magtataka dahil sa city mismo pinatayo ni Daddy ang hotel na ngayon isa sa mga sikat na pinagkakatiwalaan, lalo ng mga turista. Habang nagdediscuss ang manager sa akin, may pumuko ng pansin ko na may tumawag sa pangalan ni Jackson. Kumibot ang aking labi ng harapin nito ang tumawag na babae habang ako'y nadistract na ng tunuyan. Jackson, is that you? God, where were you in the past few weeks? Hindi ka raw maghihigilap na sa vana. Doon na ako lumingon sa direksyon ng boss na nagsalita. Sinenyasan ko manager na tumigil muna at bumaling na natuluyan sa gawin nito. Nagkausap na kami. Wika na Jackson dito. Oh, sorry, may kasama ka bala? I smiled politely and nod. Yes, my client, Daniela, the owner of this hotel and her manager. Pakilala pa nito sa amin. Dahan-dahang napawi ang ngiti sa mga labi ko nang malinig kong itinawag niya sa akin. And my friend, Gwen. Hi, nice to meet you. Napakisat ako na maramdaman ang mainit na kamay ni attorney sa akin at sa naman to nilapat sa malambot na kamay na babaeng kaharap. My client had a problem with her. I'm blind. I cut off his words. Oh, I'm very sorry. The woman in front of me muttered. Naramdaman ko ang dalawa nitong kamay na gumagap sa akin. Nabilis ko naman yung hinila at tumaas ang mukha para ipakitang hindi ako nasaktan. Dahil alam ko naman ang iisipin nito sa akin.
No, I'm fine. Gumawi ang mukha ko sa tiyakong direksyon ni Jackson at nagpatuloy. Sige, mag-usap muna tayo. Marami pa naman kaming didiscuss ni Manager Sarmiento. So if you please excuse, I told them. Jackson took my elbow as he always did. Sandali lang to, babalik agad ako. Hindi ako sumagot bagkos ay tumaligod na ako dito. Tinawag ang hotel manager para nalain ako makalayo sa kanila. As long as I want to stay at his side, ay hindi pwede. Baka isipin niya pinapakalaman ko pati personal niyang buhay. Hindi na rin bumalik ang focus ko sa dinidiscuss si Manager Sarmiento dahil okupado pa rin ni Jackson at ang babaeng yun ang isipan ko. Miss President, gumawi ang boses na iyon ni Manager Sarmiento. Yes? Gusto niyo po bang bisitahin ang bagong renovate the function hall for events gathering? Yeah. Si Attorney Ortiz ba? Hindi mo napansin? Still not in the mood. Nakita ko po sila lumabas nung kasama niyang babae. Magarang itong sagot. Napabuntuhin nga ako. Hindi mapigil ng bumangon ang ina sa dalawa. Alright, just take me to the function hall. I was nodding the whole time when she presented me the newly high-tech stage and ceilings. Pati na rin ang buong room pinanglakihan dahil sa demand ng guest. Okay, good job. Hindi ko na napigil ang dukutin ng cellphone ko sa bag na dala at binagkasampanganan ni Jackson para tawagan. Mayapay nagliling na ito, ngunit lumipas pang ilang minutong walang sumasagot. Kagat labi kong ibinaba ang tawag at tumarap sa hotel manager. Ikuha mo ako ng sasakyan para ihatid pa uwi. Right away, ma'am. Habang bumabiyahe pa uwi, marinig ang pagkakapikit ko dahil sa pinipigilang inis. Who's that woman? Bakit kailangan ganun sila katagal mag-usap? Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kung bakit mainit ang ulo ko sa babaeng yon at labis ang hinunakit ko kay Jackson. Oh, bakit ibang sasakyan ang dala mo? Nasaan si Attorney Ortiz? Hindi ako tanungan na nawawalang unggoy. I exclaimed. Nag-away na naman ba kayo? Hindi ko ito kinibo. Diretso nang umakyat na hangdanan. Gusto mo bang dalhan kita ng Diyos sa salid mo? Pahabol pa nitong tanong. No thanks. Ayoko magpa-istorbo. Tatawagin na lang kita kapag may kailangan ako. Habang nagpapalit ng damit, doon tumunog ang aking cellphone. The phone said that I have an incoming call from Jackson. Hinila ko ito sa stand table hindi para sagutin, kundi para kansilin ang tawag. Hindi pa man lumilipas sa ilang segundo, muli itong tumawag. This time, I turned it off and threw it back to the table. Itinuloy ko ang pagbibihis at nahiga sa kama para sandaling umidlip. But what the fuck, Daniela? Bakit hindi ako dalawin ng antok? Why did he keeps on running into my hand? Why my heart burned and felt jealous over that girl? Marahas akong bumangon at nagpilit muli ng damit para tumungo sa taniman ng mga bulaklak. O, saan ang punta mo? Sa taniman lang, pakitawag mo si Mang Lucio. Wala nang tao doon. Alas 4 na ng hapon. Sandali lang naman ako. Wala na itong nagawa pa nang humakbang na ako palabas ng mansyon. Mag-aalas 5 na ng hapon nang dumating kami sa taniman. Ayos lang po bang iwan ko kayo dito? Baka ho kung ano mangyari sa inyo dito. Hindi ho, Mang Lucio. Ayos lang ho ako dito. Tatawagin ko lang ho kayo kapag uuwi na ako. Tinulungan niya muna ako maupo sa pahingahan ng mga trabahador bago niya ako iwanan. Doon lamang po ako sa sasakyan, senyorita. Salamat po, Mang Lucio. Sinimulan itong ihakbang ang mga paapaalis, kaya tinuon ko ng pansin sa itaas kung saan may kaunting liwanag ako naaaninag. This is where I find peace and happiness. Ito na lang kasing isa sa mga naiwang alaala sa akin ni Danny, ang matamis at mabangong amoy ng mga rosas at sunflower, pati na rin ang paggaspas ng mga dahon at huli ng ibon sa puno. Pakiramdam ko hindi ako nag-iisa kapag narinig ko sila. Pakiramdam ko kasama ko si Danny at iiyakap ako gamit ang malamig na hangin. Ngumiti ako dahil lumawang ang dalahin ko. Sandali ko nakalimutan ang dahilan kung bakit ba ako narinito ngayon. Gabi na, bakit nandito ka pa? Mabilis ako napakisot at kumawi sa boss na nagsalita. Unti-unting uminit ang aking dalawang pisngi at umawang ang labis na labis na gulat. Bakit umuwi ka na walang paalam at hindi sinasagot ang mga tawag ko? His voice thundered that made my heart attack. Tumabi ito sa akin kaya mabilis akong umayos ng upo. Anong ginagawa mo dito? Di ba kasama mo yung Gwen? I now crossed my arms at my chest. We've just talked. He answered smoothly. I hissed. Mas sinigpitan ang yakap sa dibdib. Ano naman ang pag-uusapan nila? Bakit tumabot sa punto na hindi niya nasagot maging ang tawag ko? O talagang kinilimutan lang niya na may kasama siya kanina? Hindi ba sinabi sa'yo ni Ella na gusto kong mapag-isa? Nandito ako para sunduin ka. Umirap ako at gulmang binaling ang pansin sa ibang direksyon. Hindi ka na sana nag-abala. Kasama ka naman si Mang Lucio. Pagsasungit ko, pinauwi ko na. Sinabi ko ako na maghahatid sa ipauwi. Doon ako bumaling sa kanya na awang ang mga labi. What? Bakit mo ginawa yon? Sino may sabi sa iyong pauuwiin mo? Sige, maglalakad na lang ako pauwi.
Muli akong humalukip-kip at tinuon ng pansin sa unahan. "You're mad, aren't you?" he asked in a low but husky voice. Wika ni Jackson. Kinailangan ko bang pumikit ng marin para makasagot? "No, I'm not. Walang kaso ko ako maghahatid sa iyo pa uwi since we live in the same roof, remember?" I clenched my teeth. Hindi sumagot kahit pakating-kating na siyang sapalpalin ang galit kong dila. "Kaya ko maglakad pa uwi," I answered instead. "Huwag matigas ang ulo, Daniela. Delikado na maglakad sa gabi, baka mapano ka." I chuckled. Baka nakakalimutan na isang to. Nabulag ang kausap niya. Walang kaso sa akin kung umaga man o gabi, dahil pareho lang din naman yon. Walang pinagkaiba. Bigla akong tumayo, tinawakan na mahigpit ang aking cane stick. Naglakad ako sa direksyon tiyak kong daan pa uwi. Ramdam ko rin ang mga yabag nito na nakasunod sa akin. Hindi ako nagpatinag, patuloy lang sa paghakbang. "Come on, Daniela, papaguri mo lang sarili mo kung maglalakad ka pa uwi." Hindi nito napigilan ang gagapin ng siko ko para pigilan. Humarap ako dito sa lubong ang mga kilay. "Sino ba may sabi sa iyong pauwin masamang Lucio? Who told you to decide for myself, ha? Eh, tauhan lamang kita. Binabayaran lang kita kaya wala ang karapatan para saklawan ang desisyon ko." Marahas kong sinabi. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang mga katagang iyon para lang pagtakpan ang bumabaong inis ko rito. Hindi agad to nakapagsalita. Ramdam kong nagulat ito sa inakto ko, pero wala na akong balak na bawiin pang sinabi. Tumalikod na ako muli nang hindi man lang ito pinagtatanggol ang sarili sa akin. But what he did next was far from what I've expected. Binuhat niya ako gamit ang malalakas niyang mga braso. I could feel his heart, chest and stomach burning in my skin. Napasingap ako at nakalimot sandali, pero agad ding nakabawi para suntukin to. "What are you doing? Put me down, attorney?" Sigaw ko habang patuloy na binabayo ang kanyang dibdib. Nabitawan ko ang cane stick ko dahil sa pagwala ko habang karga-karga niya. "My duty is to protect you and to make sure that you're always safe." Buo ang boses sa sagot ni Jackson. Dahil sa sobrang lapit ito, halos maamoy kong mainit itong hininga habang nakayuko sa akin. Napahagat ako sa labi. Wala rin namang mangyayari kung magmamatigas ako. He is too strong and determined to bring me back home. Alam kong kahit magmatigas pa ako, wala rin namang mangyayari. Kaya bakit pa ako magmamatigas? "Put me down. Bulag lang ako pero hindi ako baltado kaya ibaba mo ako." Pinanatili kong matigas na boses dito. "No, I won't. Ako ang magsasabi kung ibababa kita o hindi. Mas matigas itong bigkas sa akin." "Shit!" Mura ko sa mahinang boses. Naramdaman kong binuksan nito ang pinto ng kanyang kotse gamit ang kamay. That's how strong he is. Agad din niya akong pinasa sa loob at mabilis sa sinuotan ng seatbelt. Napasabunot ako sa sariling buhok pagkatapos. Nagtagal pa ito ng ilang segundo bago ko maramdamang pumasok sa loob. Nilapag niya sa kandungan kong nabitawan kong cane stick at malakas ay sinarado ang pinto ng kanyang kotse. "Ayoko pang umuwi," I said firmly. Nasa unan lang pansin ko habang pinapakiramdaman ito sa aking tabi. Hindi pa nito binubuhay ang makina at nanatiling na rin tahimik sa aking tabi. Pero hindi nakaligtas sa akin ang mabibigat itong buntong hininga. Bumaling ako sa pinto at pilit yung binubuksan. Ayoko ng ideya na kami lamang dalawang narito at nasa gitna ng matas na taniman ng sunflower at rosas. Hindi na ako naging komportable simula pa ng insidente namin sa salid niya. "I'll take you home, Daniela, whether you like it or not." Doon na nito binuhay ang makina. Mabilis kong naramdaman ang pagdapis na malamig na hangin na nagmumula sa aircon. Pati ang amoy nitong humahalo doon ay nagbigay sa akin ng kakaibang epekto. Siguro nga mas maganda ang umuwi na kami. Dahil kada tumatagal ang panahon, nakasama ko siya, mas lalo kong hindi maintindihan na sarili. "Bakit nagmamadali ka ba? May lakad ka?" "Shit, do I sound so clingy?" "Daniela, again." I heard a heavy sigh that he always did. Kapag ganito, gusto na lang niyang palampasin ang mga sinasabi ko, pero hindi ako natinag. "Hindi pa ba sapat ang oras na binigay ko sa inyo ng friend mo para makapag-usap?" Hindi ito sumagot, bagkos sinapakan lang ang salinyador para tumulak ang sasakyan paalis. Humalok yung pipito at tinuon ng pansin sa bintana, kahit pa alam kong pareho lang nakikita. "She invited me at the party tonight, pero ayokong pumunta. I have work to do, so I passed," sagot ni Jackson. Umiling lang ako sa naging sagot niya. Kunyari pa, eh sigurado naman akong aalis din siya paghatid sa akin. Sino bang niloloko niya? "Pumunta ka, baka sabi mo naman tinotorture kita," matabang kong sinabi. He deeply sighed again. Pansin kong lumiko ang sinasakyan nito at pansin ko na hindi na malubak na lupang dinadaanan namin, kundi patag na kalsada. "Where are we going?" Umangat ang likod ko sa backrest at bumaring dito, nakunot ang noo. "Going to the party. Sabi mong pumunta ako. Sinunod ko lang iniutos mo, senyorita." Ginalaw nito ang clutch at bahagyang tumuloy ng takbo. Umabang ang labi ko sa narinig. Tama bang narinig ko?
pupunta siya ng party na kasama ko. Are you serious? O malaki ng topak dyan sa ulo mo. Hindi ako sasama sa'yo. Too late, babe. We're now leaving the little Esperanza. Napalunok ako nung muli ko narinig ang tinawag niya sa'kin. Wala na akong naibuga pa dahil siya na rin sa uli ang nasunod. He can easily fool a blind person like me, and he can do whatever he can because I'm too damn weak and disabled. Tahimik lang ang buong biyahe. Tulad ng sinabi ko, wala akong magagawa kundi magpapatianod na lamang ako sa gusto niya. Besides, siya lang pinagkakatiwalaan ko sa ngayon. Pero wag niyang hihilingin sa akin na maging okay kami pagkatapos ito. Dumating kami sa sinasabi niyang bar, pasado alas 7 ng gabi. Gusto niya sanang kumain muna kami sa katabi nitong restaurant, pero tumanggi ako. Pakiramdam ko kasi busog pa ako dahil sa mga tila ko lisap na nagwawala sa loob ng aking tiyan kanina pa. Inalalayan niya ako papasok sa bar. Alam ko na kung ano meron dito, dahil minsan na ako napasok dito bago pa man ako na aksidente. Marilikot na ilaw, samot-saring amoy ng usok, sigarilyo at alak ang bubungad sa iyo. Pagpasok pa lang sa loob, hindi lang yon. Ang ingay ng mga lasing at mga nagsasayaw na tao ang siyang siguradong meron doon. Napatili ako na may bumunggo sa akin. Halos matumba ako dun sa kabiglaanan. Mabuti at mabilis na nakalalay sa akin si Jackson. Naramdaman kong dumaos-dos ang kamay nito sa gilid ng aking bewang at sa kamay binulong. Huwag na tayong tumuloy. Mas naramdaman kong humigpit ang hawak niya sa aking bewang at tinila palapit pa sa kanya. Umiling-iling ako. Sino bang may gustong nandito kami? Siya ang nagdesisyon nito kung bakit hindi niya papanindigan ngayon. Where are your friends? Ipakilala mo ako sa kanila. Pasigaw akong sinabi dahil sa malakas na tugtog. No, umuwi na tayo. He said and whispered to me. Hinila niya ako muli palabas sa naturang bar, ngunit may boses na tumawag dito. Jackson, nandito ka na pala. Kanina ka pa namin hinihintay. Naposesan ko mabaing kausap ito kanina. Oh, kasama mo pala si... What's her name again? She asked mockingly. Gumisi ako dito at kumawi kay Jackson. Sige, ipakilala mo ako sa haliparot to. Si Daniela. Daniela si Gwen. Maabat itong sabi. Sinama mo siya? Walang pakundangan itong tanong sa katabi ko. I tug my lips. Obvious ba? Akala ko ako lang ang bulag dito. Pinipilit na kasi ako sumama. So here I am. Nasaan pa mga friends ninyo? Maluwang ang ngiti kong sabi. Nandun kami sa VIP table. Let's go. Doon ko naramdaman na sumahipit itong hawak sa aking bewang. Hindi lang yun. Gamit pang isa nitong kamay, hinawakan niyang kabila akong balikat para hindi ako tamaan ng mga sumasayaw na lasing sa bar. Nang makalampas na kami sa dance floor, saka na namuwag ang hawak ni Jackson sa akin hanggang sa tuluyan niya akong binitawan. Ngayon nakalalay na lang siya sa aking siko hanggang marating namin ang sinasabing table nila. Jackson! Naks naman, pare. Anong masamang hangin na nagdala sa'yo dito? Narinig kong boses ng lalaki na sumalubong dito. Nagkita kami ni Gwen kanina. Aniya. Wala pa si Ivana. On the way na daw. Sagot naman ng lalaki dito. Pansin kong hindi ito nagkomento bagkos, pero sa lambahagya ang siko ko. Si Daniela pala, my client. Pakilala nito sa karap. Nice to meet you. I'm Jerry. Sigurado ako nilahan nito ang kamay niya kaya tinaas kong panad ko para abutin to. Daniela Robles, her blind client. I politely said. Napansin kong tumahimik ito kaya mas namuwa ang ngiti ko. I am getting used to it. Hindi naman lahat kayang-kaya mag-react na normal kapag nalamang bulag ako. Maraming nagugulat at maraming naaawa sa akin, pero hindi na yun ang mahalaga ngayon. Ipinagsasawalang bahala ko nilang mga ngayon at pinapalitan ng ngiti ang gumuguhit na kirot sa puso. Ang mabuti pa maupo na tayo, bulong ni Jackson sa akin. Pinakilala din niya ako sa iba pa niyang kaibigan. Dalawang lalaki pang pinakilala niya sa akin, sina Jackson ang isa habang si Wendell naman ang pangalawa. Si Natasha na siya nitong huling pinakilala sa akin ay mabilis kong nakasundo. Hindi nga lang ito makapaniwalang bulag nga ako. Daniela's POV. Hindi mo ba alam na ang ganda mo? Did you notice that before? Pula ni Natasha sa akin. Agad naman uminit ang dalawang pisngi ko. Alam ko naman kasi yon dati pa. Ngayon ko lang hindi sigurado dahil si Era lang naman ang nag-aalaga sa akin. Pati sa balat ko at beauty product na ginagamit. She even dyed my hair para raw hindi ako mapag-iwanan ng panahon. Thanks, tipid kong sagot. Gosh, ikaw din pala may-ari ng Robles Hotel? Dagdag niya. Marahan naman akong tumango dito at hinila ang ladies drink na para sa akin. I heard a smirk coming from Gwen. Matapos hinilang hawak kong drinks. Ito dapat ang iniinom mo, Miss CEO. Ani niya sa akin na may halong isi na malaya ko narinig. Gwen, hindi siya pwedeng uminom. Hinila naman sa akin ni Jackson ng baso, ngunit hindi ko binigay. I'm fine, attorney. Just a sip, I said. Isang buntuhan niya na lang pinakawalan nito sa labi ko, kaya nilago ko ng alak sa baso. Mainit na humagod sa lalamunan kong alak.
Usually, I drink champagne and wine pero madalang na akong tumigim ng alak. Tulad ng isang to. Daniela, may boyfriend ka na ba? Ito kasing si Jax, mukhang tinamaan sa'yo. Ani Jerry sa akin. Back off, man. She's not available. Si attorney ang sumagot sa tanong na yun ni Jerry. Ang protective mo naman. Natahimik ang grupo dahil sa boses ng babaeng nagsalita. Naramdaman kong umayos ng upo sa tabi ko sa Jackson at bahagyang nagtanggal ng bikig sa lalamunan. Ivana, finally, anong oras na? Si Gwen ang nagsalita. Traffic kasi. Ivana, dito ka maupo, oh. Boses naman ni Jerry, narinig ko nagsalita. Katabi kasi nito si Jackson kaya sa kanyang kanan habang ako'y nasa kaliwa. Tumayo ito para siguro palitan ni Ivana. Balik tayo kay Daniela. Ano, may boyfriend ka na ba? Pangulit na Jerry. Hindi ko pa narinig na nagsalita si Jackson kaya ako na ang sumagot. Wala akong boyfriend. Saka wala pa sa plano ko yan. Sakit lang sa ulo mga lalaki. Pabiro ko pang sinabi. Paano ba yan, pare? Bastard ka na agad kay Miss CEO. Tokso ni Jerry sa nagngangalang Jax. Hindi pa nga ako nagpapakilala, bastard na agad. Anang boses sa siguro si Jax. Ngumiti ako at gumaway sa palagay kong nasaan siya. We can be friends naman. Sabi ko habang nakangiti. Narinig kong pagbubuyo ng mga ito kay Jax, pati rin ang pagpalakpak ng ilan. Ito na ang huling beses na makikilala mo siya, so walang dahilan para maging magkaibigan kayo. Ang malalim na boses ni Attorney Ortiz ang pumukaw sa akin. Why so jealous, love? I heard the sexy voice of Ivana whispering to him. Base sa tawagan ni Lati, ako may relasyon nga sila. Sigurado din ako na itong sinasabi ni Ella na lagi niyang katawagan. Hindi sumagot si Jackson kaya tinanggap ko naman ang alak na inabot sa akin ni Gwen na siya kong nilagok. Hi, ako nga pala si Ivana, long-term girlfriend ni Jackson. Gumawi ako sa banda niya. Hindi na ako nagulat dun, pero hindi ko akalaing makukumpirma ko agad iyon. Ikaw yung client niya na bulag, diba? Kaya pala madala na ako dalawa ni Jackson dahil busy siya sa'yo. Magaan lamang yun sinabi, pero tila may laman naman kung iisipin. Hindi ko naman tinatali sa akin ng boyfriend mo. Nakakaalis naman siya kung kailan niya gusto. Nais kong ipunto na labas na ako kung bakit hindi siya nagkikita ng boyfriend niya. Sunod-sunod lang ang client ko. Alam mo naman ang trabaho ko, di ba? Sumagot na rin si Jackson sa wakas. Akala ko ako lang may dila dito. I know. Bakit ba napaka-workaholic mo? It's called passion, Ivana. Singit naman ni Natasha. Really? I heard her smile to Natasha. Anyways, malapit ang reunion natin ha. Saan ba maganda mag-celebrate? Pukaw ni Jerry sa umiinit na usapan. Puro na lang ba tayo bar hopping? Mag-out of town naman tayo. Narinig kong nagsalita ang boses ng lalaki. Natiyak kong si Jax. Go ako dyan. Parang masarap niyang sumingot ng sariwang hangin. Medyo toxic na rin kasi sa trabaho. Si Natasha ulit. Pass muna ako. Kayo na lang muna. Narinig kong sagot na Jackson sa aking tabi. Pass ka na nga noong nakaraan, di ba? Dahil sabi mo, busy sa trabaho. Tapos ngayon, pass ka na naman. Narinig kong boses ulit na Jerry. Oo nga. Ang tagal mo rin missing in action, love. Paglalambing dito ni Ivana. Muli kong tinanggap ang alak na inabot sa akin ni Gwen at diretso yung nilagok. Gosh, mukhang tinatamaan ako. Umiinit na rin ang mukha ko maging ang katawan ko. My heartbeat is getting faster and faster. Napahagat ako sa labi nang marinig kong hinalikan nito sa Jackson. Hindi ko alam kung sa bisngi ba iyon o sa labi. I miss you so much, she whispered sexily. Sumandal ako sa aking silya na ramdam ang pag-iinit ang dalawang bisngi. Pakiramdam ko may kung anong kirot na gumugoy sa dibdib ko dahil sa nalaman. Sumama ka na sa reunion natin, please. Pangulit dito ni Ivana. I lick my lower lips and breathe heavily. Gusto ko lang tumayo sa aking upuan at tumalis. Pero sa tingin ko hindi yun magiging madali dahil tiyak makakaistorbo lang ko sa kanilang dalawa. Kaya pinilit ko lang na makinig sa usapan nila. Sige na guys, mag-suggest na kayo kung saan nyo gustong pumunta. Si Jerry ulit. Kumibot ang labi ko at nagsalita. Bakit niyo kaya subukan sa farm namin? Fresh air, tahimik. At sigurado ako magre-relax kayo doon. Sambit ko. Naramdaman kong tumahimik ang lahat sa naging suggestion ko. Bukod kay Jackson na tumanggi. No, hindi pwede sa farm. Salungat niyang sabi. Why not? Parang maganda doon. Si Natasha na pumalakpak pa. Okay, sabi niyo lang ako kung kailan kayo pupunta. Saad ko? Ayos pare. Mukhang may pag-asa ka na kay Miss CEO. Si Jerry na siya namang tinokso sa Jax. Hindi pwede. Maraming trabaho doon. Si Jackson ulit. Bakit ba ayaw mo? Okay naman sa farm ha. Bulol kong sinabi dahil sa dami na naiinom. Umuwi na tayo. Medyo nakakarami ka na. Pinigilan na Jackson ang panglimang baso ko sa saan ng tagay. What's wrong with you, attorney? Hinila kong pilit ang baso dito at sa huli, nagtagumpay ako. Hindi ko pa man inaninom, hinanakit ko na ako para tumayo.
Narinig ko pang boses ni Ivana na tinatawag ang nobyo, ngunit hindi niya ito pinansin. Hindi ko alam kung paano kami mabilis na nakalabas ng bar. Ano bang problema mo, ha? Bumitaw ako dito na marating namin ang kanyang sasakyan. You are drunk. That's the problem, Daniela. And you invited them to your house? Ano bang pakialam mo? Bakit? Pinakialaman ba kita na nakikipaglampungan ka sa girlfriend mo? Hindi naman, diba? That's not my point, Daniela. Baka sa boses ito ang pinipigil ng inis. Then what? Nagagalit ka kasi inimbitan ko sila sa farm. Get in the car. Halos ibuga ni Jackson sa akin ang mainit niyang hininga nang magsalita. Inuutusan mo ba ako? Sino ba nagdala sa akin dito, diba ikaw? I said, get in the car. Now! His voice thundered. Agad na tumaas ang balahibo ko sa katawan. Narinig kong malahas itong pagbukas ng pinto ng sasakyan sa mismong tabi ko. Agad naman akong sumakay at tumalukip-kip. Hindi ako nagsalita pa na sumakay na rin ito at walang pasabing pinasiba ng sasakyan. Pwede ba? Huwag niyo akong paandarin ang pabibo niya sa pabilisan na mag-drive dahil kahit lumipad pa kami wala akong balak pansinin siya. Sinungaling? Sabi niya wala siyang girlfriend. Anong tawag niya kay Ivana? Matapos ang halos isang oras ng biyahe, nakarating na rin kami ng bahay. Dire-diretso ako naglakad papasok sa loob at hindi pinansin si Ella na pumuna sa akin. Kahit gumigewang dahil sa natamong kalasingan, hindi naman ako nagpa-apekto. Knowing that he's following me upstairs. Nang marating ko ang tiyak kong silid, mabilis ko yung pinihit pabukas, pero may mga kamay na pumigil sa akin. Napasingap ako dahil sa presensya nito mismo sa aking likuran. Hawak nito mismo ang kamay ko na saradura habang mabibigat ang hiningan tumatama sa aking balikat. Mag-usap muna tayo. Wika ni Jackson sa mababang boses. Pagod ako. Hindi ba pwedeng bukas na yan? I said firmly, trying to control my nerves. Ramdam ko ang panginig ng aking mga tuhod hindi dahil sa dami na nainom, kundi ang init na binibigay niya sa likod ko. Ako na lang ba mag-iisip kung saan kami pwede mag-reunion? Hindi mo na kailangan imbitahin pa sila dito. I bet my lower lip. Why did you not want to get me involved with your personal life? Dahil ba kay Ivana? Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan nito sa likod ko, kaya mas marina na naging pagagat ko sa labi. We broke up last month. Naramdaman kong humigpit ang hawak niya sa kamay ko nang subukan ko yung pihitin para buksan. So it's all because of Ivana, his ex-girlfriend. Dahil ba kay Ivana kung bakit ayaw mong ituloy kong party dito sa villa? No, he muttered under his breath. Napanunok ako na humakbang na ito ng tuluyan, dahilan para dumikit ang likod ko sa kanyang malapad na dibdib. Napasingap ako at napahigpit ang hawak sa doorknob. Ano palang dahilan mo? It's because of Jax. Tila binulong lamang ni Jackson sa hangin ang katagang iyon. Bago ko pa mapagtanto, bumitiw na ito at naglakad palayo sa akin. Kapag sinabi ko, ginagawa ako. Hindi dahil ayoko mapahiya, kundi may isa akong salita. Gumawa ako ng paraan para magkaroon ng contact kay Natasha. Ginamit ko ang pera ko para makuha ang number niya. And voila, we are now friends. Are you sure? Hindi natin ipapaalam kay attorney ang plano natin? Nakahiga ako sa kama isang hapon habang kausap si Natasha. Ito ang sinangkapan ko para matuloy ang reunion nila dito sa villa. Hindi na importante kung malaman pa niya. Ako naman may sagot nito, hindi siya eh. Narinig kong humagikik ito sa kabilang linya. I'm sure tuwang-tuwa nito si Jax. Tinikom ko ang aking mga labi. Hindi pa rin kasi maalis sa isip kong sinabi sa akin ni Jackson noong huli namin pag-uusap. Bakit naman si Jax ang dahilan kaya ayaw niya ituloy kong party dito sa bahay? Napakababaw na dahilan naman nun kung si Jax lang. Sumilay ang ngiti ko sa labi. I think he's cute. Basta sa kwento ni Natasha, may ilang laban din ito sa kapag-upuhan. Siya din pala ang may-ari ng bar na pinuntahan namin. May ilang branch na rin siya sa iba't ibang parte ng Pilipinas, which is very impressive. I want to know more about him. Single naman siya, di ba? I simply ask. Yes, and ready to mingle. Tilipan ito. Good. Give me his number. Ha? Gulat nitong tanong. Tumaas ang kilay ko. Hindi naman sa umiiral ng pagiging malandi ko. Hindi naman kasi lahat magkakaintera sa isang bulag na katulad ko. Bakit ako magmumukmok sa isang tabi kung pwede ko namang i-enjoy ang pagkakaroon ng suitor? Sabi niya, type niya ako. So give me his number. Para alam ko kung nagsasabi siya ng totoo. Don't worry, hindi ko naman balak magpakilala. Okay, basta huwag mong sasabihin na ako nagbigay sa'yo, ha? Sure. Ibinigay nga nito ang numero ni Jax. Pero sa hindi ko malamang dahilan, bigla akong tinamad na i-text siya or tawagan. Ilan ba magiging guest mo? Tanong sa akin ni Ella kinagabihan nang dalhan na ako niya sa asa si Lynn. Sabi ni Natasha, mga 10 sila. Tamang-tama. May 6 tayong guest rooms. Pwede lang 2 sa isang room. Tumango ako matapos igupin ang tsaa at tinilang aking cellphone. Call Jack's number for me. Utos ko dito. Ha? Sino naman si Jax? Ngumiti ako at ibinigay way ang aking phone para abutin niya. Just dial his number and leave. Muli kong utos dito.
Hindi na ito nagsalita, bagkos. Inibota sa akin ang cellphone habang nagri-ring. Naorinigan ko pang sumaradong pinto bago ko marinig na may sumagot sa kabilang linya. Hello? Who's this? Bumuhot ang ngiti sa aking labi na marinig ang boses ito. But all of a sudden, bigla ko itong pinatay. Ibinaba akong hawak ng cellphone na bisita at rinig na ang paghigop sa tsaa. Napakisot ako nang tumulog ang cellphone ko na siya kong dinampot. Attorney Ortiz is calling. Kumunot ang noo ko na marinig ang talkback sa aking phone. Wala akong maisip na dahilan para tawagan ako nito. Hello? Malamig kong sagot. You called Jax? Mabilis ako napaayos ng upo na marinig iyon mula sa kanya. Wala pa ito sa mansion kaya hindi malayong magkasama sila ngayon kaya niya nalaman. What are you talking about? I chuckled a bit. Your name registered on my phone when I dialed the number. He said serious and cold. Umiling-iling ako. So what? May masama ba doon? Isang buntong hininga ang pinakawala ni Jackson sa kabilang linya. Dahilan para sa minghap ako. I'll be there in a minute. Matapos ay pinatay na ng binata ang tawag. Naghanda naman ako sa pagtulog. Wala akong balak harapin si Jackson at magpaniwanag kung bakit ko ba sinubukang kausapin si Jax. Saka bakit ba niya pinapakailaman ang pakikipagmabutihan ko kay Jax kung sakali? Ang weird niya. Mataas ng araw nang bumangon ako. Pasado alas 9 na ng umaga. Hindi ako ginising ni Elas dahil alam niya na wala akong lakad ngayong araw. Good morning! Mukhang masarap ang tulog mo ngayon na. Ngumiti ako na marinig ang boses ni Elas sa abag. Natawagan mo na ba ang events organizer para sa party? Yes, madam. Sa makalawa daw sila pupunta dito. Sagot niya. Good! Inumpisan ko ng pagsubot hindi pinansin ang bagong pasok na presensya sa abag. Attorney, wala ka ring lakad ngayon? I wipe my lips with table napkin matapos at tahimik na humigop na mainit na tsokolate. Wala. Dito lang ako maghapon. Sagot ni Jackson. Ibinaba ako ang tasa at uminan subo pa bago pala siyang tumayo na. Tawagin mo si Mang Lucio. Utos ko kay Erin agad naman tumalima. Saan ka pupunta? Hindi mo pa nagagalaw ang pagkain mo. Ana Jackson sa mababang boses. Nawalan na ako ng gana. Sambit ko at binuksan ang aking cane stick. Plano ko sanang dumito lang maghapon. Pero nang malaman kong hindi siya alis, nagbagong isip ko. Hindi na ako naging komportable pa kapag alam ko nandito lang si Jackson sa paligid, kaya mas pinili ko magkulong na lang sa silid o di kaya umalis. We need to talk. Wika ni Jackson. Gumawi ako sa tiyak kong banda kung nasaan siya tila sa baba. Kung hindi naman importante, hintayin mo ako makabalik. Ang marahas itong bundok hininga ang pumigil sa sanay paghakbang ko paalis. Paano mo nakuha ang number ni Jax? I hissed and licked my lower lip. Hindi pa ba tapos ang paghihimatok niya tungkol sa bagay na yon? Bakit kailangan niya laging pang himasukan ang buhay ko? Hindi mo na kailangan pang malaman. And besides, si Jax ang dapat na nagtatanong sa akin yan, hindi ikaw. Hindi ko pa nga nakakausap yung tao eh. Naiirita akong sagot. Wala ito naging sagot sa akin, kaya inumpisan ko ng humakbang palabas ng komedor. I'll drive you. Mabilis ako ni Jackson nilampasan, kaya ganun na lang ako napasinghap sa amoy niyang naiiwan sa hangin. Dahil hindi ko naman ito mapipilit, hinayaan ko na lang. Sinabi kong tutungo ako sa department store para bumili ng damit. Since hindi ko kasama si Ella, walang magsasabi sa akin kung bagay ba o hindi ang damit na inaalok sa akin ng sales lady. Attorney Ortiz remained silent at my side, na hindi ko ito kinakausap o hinihinga ng komento sa mga napipiling damit. Saka ano bang alam niya sa fashion style ko? Mukhang bagay sa inyo ito, Ms. Robles. Wika ng sales lady sa akin. Dahil itong laging humaharap sa akin kapag bumibili ako ng damit, ay may tiwala ako sa kanyang sinabi. Iniabot ko ang binibigyan niyang damit. Sige, isusukat ko na lang muna. Kinuha ko ang dress matapos ay ginigyan niya ako sa fitting room. Kinapa akong above the knee dress na suot ko. Sabi ng sales lady, kulay pastel cream ito na may ribbon lace sa bandang bewang. V-neck cut na nito kaya tiyak na nakasilip ng bahagya ang aking cleavage. Oh my God! Super bagay po sa inyong dress. Bulalas ng sales lady sa akin. Gumiti naman ako at nakontento sa kanyang komento. Tiyak na pasok din sa panlasa ni Elang na pili niyang damit para sa akin. Ngunit biglay tinawag dito si Jackson. Anong masasabi niyo, attorney? Hindi ba bagay na pili niyong damit para sa kanya? Napawi na ng tuloy ang mga tiko sa labi matapos ay tumalikod. Mabilis akong bumalik sa fitting room para magpalit ng damit. Lumabas ako at iniwan lang doon ang dress na kanina isuot. Nagpaalam rin ako sa sales lady at sinabing hindi nilang kukunin ang dress. Sinabi ko na lang nababalik kami ni Ella sa sunod na araw para bumili. Bakit di mo binili ng damit? Bagay naman sa'yo. Nagsalita ito sa likuran ko. Hindi ko tayo pang kulay. Isa pa, hindi ako nagsusuot ng mga ganon. Ang cheap. Saad ko. Ang totoo, hindi ko nagustuhan ng kuryat ang tela. Isang buntong hininga muli ang pinakawalan nito sa likuran ko, kaya ako biglang tumigil sa paglalakad at hinarap ito. Kung naiinip ka, umuwi ka na. Sino bang may sabi sa iyong samahan mo ako pati dito?
Naiirit ako nang sabi. Alam ko namang napipilitan lang siyang samahan ako. My duty is to protect you and making sure that you are safe whenever you go. Wala ako nakikitang masama sa ginagawa ko, senyorita. He muttered lowly. Napatiimbag ang ako. Bakit pa pag dinatawag niya ako ng ganon, pakiramdam ko pinagtatawanan niya ako. Oo, nung una masarap sa pandinig na senyorita ang tawag niya sa akin. Pero bakit ngayon mas masarap pakinggan kung Daniela lang? Fine, doon tayo sa garment section. Taas kilay kong sabi. Abot hanggang tengang hindi ko habang pumipili ng underwear, nakatabi siya. Hindi kasi nakalampas sa akin ang bulungan ng mga sales lady tungkol sa pagsama niya sa akin pumili ng bikini at tops. Isa pa, pati ang lantaran nilang pagkakaka-attorney ay bukas sa aking pandinig. Sa tingin mo, bagay sa akin to? E dinaas ko sa harapan niyang hawak na bikini habang nakaangat ang labi. Yes, ma'am. Mukhang bagay sa inyo yan. Diba, sir? Singit ang sales lady sa amin. Hindi ikaw ang tinatanong ko. Pagtataray ko. Dahan-dahan naman itong makamang palayo sa amin, kaya tumas ang kilay ko at bumaling na mali kay attorney. Masyadong malayaki sa'yo yan. This one mukhang kasya sa'yo. Umawang sandali ang bibig ko. Seriously, Daniela? Sinakyan niya ang trip mo. Agad na umakit ang pamumula sa dalawang pisngi ko, nangilahin niya ang bikini kong hawak at tinabot sa akin ng panty. Ano ba ang cup size mo? Ako na maghahanap para sa'yo. Total, binalis mo na yung sales lady. Baka sa boses si Jackson ang ngisi, kaya masana nag-init ang aking mukha. I changed my mind. Hindi nilang ako dito bibili. Tumalikod na ako dito para sana siya iwan. Ngunit maagap niyang hinigit ang braso ko. Wala kang balak bumili, di ba? Wika ni Jackson, sa tono nagpipigil. Buti alam mo. Dapat alam mo rin kung saan ka lang dapat lumugar. Piniksi ko ang braso ko dito ngunit hindi niya binigay. Yung pagtawag mo kay Jax kagabi, sa tingin mo ba nasa lugar yon? I chuckled while shaking my hand. Move on, attorney. Hindi naman siguro kasama sa kontrata mo na saklawan ang personal kong buhay. It depends on the situation but sad to say, hindi ang tipo ni Jackson nagsaseryoso sa'yo. I know him more than enough para masabi ko to. And as your legal guardian, hindi ko hayaang dumikit ni dulo ng dalili ni Jack sa'yo kahit kaibigan ko pa siya. Dumaos-dos ang kamay ni Jackson sa aking kamay at pinagsalikop iyon doon. Hinina niya ako palabas ng department store na walang lumalabas na kataga mula sa akin. Nalaman ko na lang ang sarili ko na nakaupo sa isang table. Dinala niya ako sa restaurant para mag-lunch. Dahil naubos ang oras namin sa pag-iikot na wala namang napala. Why didn't you eat your food? He asked. Basa sa pagganon ng kutsara nito'y magana itong kumakain. Hindi kasi ito nakakain ng maayos kanina. Baka ginutom ka kasunod sa akin. Busog pa ako. Tila naiinip kong sagot. Eat. Huwag nang matigas ang ulo mo, Daniela. Pumikit ako at hindi na malayang nanamnam ang pangalan kong binanggit niya. Hindi na rin ako nag-inarte pa. Sumubo ako ng in-order ng chicken pasta at totoo lang nabusog ako. San tayo ngayon? Tanong nito habang inuubos kong laman ng pineapple juice sa baso. Diretso tayo sa kapihan. Gusto ko rin dumaan sa taniman ng bulaklak bago umuwi. Tahimik kong saan. Bago pa yon ay nagpaalam muna ito sa akin na may bibilhin sa mall. Ilang minuto lang bumalik na ito. Hindi ko na tinanong kung anong binili niya dahil wala akong pakialam. Senyorita Daniela, mabuti na pasyal kayo. Magilo na bati sa akin ni Iyana. Tapos nang anihin ng mga kape sa unang ektaryang haba ng lupain. Sa sunod na linggo daw ay baka simulan na nilang anihin ang kasunod. Pwede bang bigyan mo ako ng liberika? Opo, teka sandali. Mabilis nang tumalima at nilagay sa aking palad. Inamoy ko na tanood sa ilong ko ang tapang at pait nito. I smiled sweetly. Gusto ko ipagmalaki sa mga bisita ang klase ng kape na meron kami. Tiyak na magugustuhan nila ito. Sige, dalhan mo ako nito sa linggo. Sabi ko sa kanya. Wala pong problema, senyorita. Sagot ni Ana. Daniela's POV. Gumawi ako sa banda ni Jackson ngunit ramdam kong wala ito doon. Si Jackson, napansin mo? Nandun po sa gazebo, kausap ang ilang trabahador. Eh may hinihiling kasing taas sahod dahil sana nalalapit na tag-araw. Baka kasi matuyo ang mga lupa at mahirapan na makapag-produce ng kape. Pero okay na po, senyorita, dahil nagawa na yata niya ng paraan. Tumango ako dito. Ngayon ko lang nalaman to at hindi niya kinonsulta sa akin. Patungo naman kami ngayon sa taniman ng mga bulaklak nang buksan kong asapento ko sa hiling nilang taasan ng sweldo. Bakit di mo sa akin sinabi ang bagay na yon? Bakit kailangan sa iba ko pa malaman? I already talked to Ella. Tipid lamang niyang sagot. Bakit, si Ella bang boss mo? Hindi ba't ako? Ako ang una dapat na makaalam. Sasabihin ko naman sa'yo pagkatapos ko sila makausap. Ngayon ba kung kailan alam ko na? Humalakip kay Pakot, binaling ang pansin sa bintana. Diretso na tayo sa mansyon. Gusto ko na magpahinga. Paghihimoto ko, yun nga ang ginawa namin. Agad din ako umakyat para magpahinga. Dinala ako ni Erin ang ginataang bilo-bilo ng bandang alas 4 ng hapon.
Pasensya ka na kung hindi ko agad binanggit sa'yo ang hiling nilang dagdag sahod. Baka kasi magawan pa ng paraan bago ko imungkahi sa'yo. Tumaas ang kilay ko. So, sila na naman ni Attorney Ortiz na nag-usap tungkol dito. Then give them what they want. Taasan ang sahod. Hindi ito nagsalita kaya inumpisan ko ng kainin dala nitong merienda hanggang sa matapos ako. Kinagabihan na isipan kong tawagan muli sa Jax. And this time nagpakilala na ako. Daniela, is that you? He asked softly. I smiled a bit. Yes, naistorbo ba kita? No, no, I'm glad you called. Pasensya ka na pala nakaraang tumawag ako ha, pinatay ko agad. Sandarito natahimik sa kabilang linya. Kailan ka tumawag? Kinagat ko ibabang labi. Ibig sabihin hindi sinabi ni Jackson dito na ako ang unknown caller niya kagabi? Oh, I mean, chinek ko lang kung number mo ba talaga yung binigay sa akin ni Natasha. Anyways, I'm excited to see you. Sinabi ni Natasha na tuloy ang reunion dyan sa farm ninyo. He said in a low voice. Muli akong umitit, nagpagulong-gulong sa kama. Hmm, see you then? I whispered. Pinatay ko lang tawag matapos tinakpan ang mukha gamit ang nalamig ng mga kamay. Biyernes ng umaga, dumating ang organizer na kinontak ni Ella. Pinatuloy ko ito sa opisina para kausapin ito ko sa magagalap na party sa linggo. Everything is smoothly finalized. Nasabihan na rin si Natasha mga kaibigan tungkol sa gaganaping party. Tanging si Jackson lamang hindi ko sinabihan tungkol dito, pero tila malakas na radar nito nang kumprontahin ako kinagabihan sa mismong silid ko. You really are determined to pursue the party, aren't you? Wika ni Jackson. Hindi ka ba marunong kumatok? Niyakap ko ang suot kong roba habang nakatayo sa may veranda. Cancel the party, Daniela. Hubarap ako ditong may ngisi sa labi. Hindi ikaw si Dad kaya tigil-tigil mo ang pangingalam sa desisyon ko. Look how desperate you are. Nagbantig-anting ako at tumakbang palapit dito. Alam kong nasa pintuan siya kaya lakas na ubko itong hinawi at tumarap dito. How dare you? Kung wala ka nang sasabihin, then better leave, attorney. Hindi ito natinag mula sa pagkakatayo. Bagkos na bigla ako sa sunod niyang ginawa. Hinaklit niya ang bewang ko palapit dito kaya nabitawan ko ang cane stick na hawak at diretsong lumapat ang dalawang palad ko sa kanyang dibdib. I breathe heavily, kasabay ang malakas sa pintig ng aking puso. Hindi ka mauubusan ng lalaki, senyorita. Kaya huwag mo naman masyadong ipahalatang desperada ka. Bulong ni Jackson sa mismong mukha ko. Nanigas ako mula sa pagkakatayo at hindi nakagalaw. Kumurot sa puso ko ang kanyang sinabi pero nakuha ko pa rin itaas ang mukha. How can he be sure na lalaking ang dahilan kaya ako sila inimbitahan dito? I just wanna make some friends. Yun lang alam kong tatanggapin kung ano ako. Yes, I am desperate because I'm different. Hindi lahat gugustuhin ng isang bulag na katulad ko. Kusa itong kumalas sa akin. Kaya tinulak ko ito na malakas para pumasa sa loob ng silid. Gusto ko na matulog. Pakisala mo ang pinto pagkalabas mo. Mahina akong bigkas na manating ang kama. Tumalikod ako ng higa dito at pumikit ng mariin. Ilang saglit pa, narinig ko ng mga ibag nitong paalis at marahang pagsara ng pinto. Hindi ko napigilang umalpas ang buti lang luha ng mata na makalabas niya. Damn! Bakit ang sakit? Bakit nasaktan ako sa sinabi niya? Linggo ng umaga, abala ng lahat para sa pagdating ng mga bisita habang nasa sariling salid lamang ako at hindi lumalabas. Kahit pa tinawag ako ni Ella para bisitahin, ang mga pagkain niluto ng catering service na kinuha niya ay bantulot akong tumanggi. Senyorita, sunod-sunod na katok ni Ella nang narinig ko bago niya pihitin pabukas ang pinto. May dumating na box para sa'yo. Kanina daw galing? Wala naman nakalagay pero may note dito, nakasulat sa braille. Sige, iwan mo na lang dyan. Sagot ko habang nanatiling nakaupo sa kama. Nilapag nito sa aking tabi ang box matapos ay umalis na. Isang buntong hininga ang pinakawalan ko at tapanta na higa muli sa kama. Parang ayoko nang lumabas maghapon kahit pa ngayon ang dating ni Natasha. Simula kasi nung nagtalo kami ni Jackson, nawalan na ako ng ganang lumabas ng silid. Galit ako sa kanya dahil ganun lang niya ako kadaling hinusgahan. Ang masakit pa nun, parang pinamukha niya sa akin kung gano'n ako kadesperada at uhaw sa atensyon. Saglit ako na idlip at nalimpungada na marinig ang ilang sasakyang dumating. Mayapay narinig ko ng mga katok ni Ella sa pinto. Ibinalitan ito sa akin dumating na mga bisita. Bumangon ako at pinagbuksan to ng pintuan. Sige, papasukin mo at bababa na ako. Tumalikod ako dito, dumiretso sa tokador. Bahagaran nagtuksalay bago naglakad pababa na hagdanan. Maingay na nang bumaba ako at sandaling natahimik nang mapansin akong bababa. Daniela, narinig kong matinis na boses si Natasha. Makakasama ko pala sina Wendell, Jerry, Paolo, Sabrina at Olga. Pakilala nito sa mga kasama. Si Jax on the way pa lang kasama si Ivan at isa pa naming friend na si Servi. Bahagya akong tumango rito. Nagpakilala rin ang mga bagong ting sa akin. As usual, hindi sila makapaniwalang bulag ako. Inaya ko muna sila sa living room at nagkaroon ng sandaling kamustahan bago sila inanyayahan sa hapag para mananghalian.
Si Jackson hindi ko yata napapansin, tanong ni Jerry. Nasa kapihan pa si attorney, pero na-text ko na, sinabi ko nandito na kayo, sagot ni Ella. I heard Jerry cleared his throat and introduced himself to Ella. Hi, I'm Jerry Sandoval. Sumilay ang iti sa akin labi na magpakilala naman dito ang huli. Ang mabuti pa, kumain muna kayo, tapos pamili na kayo ng salin nyo pagkatapos, sabi ko sa mga ito. Sinabayan ko na rin sila dahil sa pangulit ni Natasha. Excited na ako, libuti nila Esperanza, lalo na ang farm ninyo, ani Natasha sa akin. Sige, bukas dadalhin ko kayo doon. Senyorita, dumating na pong ilang bisita. Pukaw ni Ella sa kwentuhan. Agad akong tumayo at binuksan ang cane stick na hawak. Oo nga pala, hindi pa ako nakakapagpalit ng damit at nakakaligo. Ayos lang kayang itsura ko? Tinawag ko si Ella para bulungan kung okay lang bang ayos ko. Mukhang ang fresh mo nga kapag walang makeup, bulong niya. Malalim at hinintay na huminga ako papasok ng mga bisita. Hi Daniela, anang baritonong boses sa harapan ko. Nabigla ako nang gawaran niya ng halikang aking pisngi. Welcome sa La Esperanza, I uttered lowly. Ramdam ko ang pag-iinit ng dalawang pisngi ko sa ginawa ni Jax. Nice home, thanks for inviting us. Hindi ako maaari magkamali, si Ivana nagsalita. Si Jackson pala? Tumiim ang labi ko sa bunga niyang tanong. Wala sana akong balak sagutin yon, pero sinaloko ni Ella. Pauwi na, galing kapihan. Ah, okay. Inaya ko na rin ang grupo nila sa habag. Tamang-tama dahil pang dosehan ang upuan, kaya kasya kami kung kasama si Ella at Jackson. Kamusta ang biyahe nyo? Boses nang hindi ko kinalang lalaki nagsalita. Ayos naman, nasiraan pa kasi kami kaya medyo natagalan, sagot ni Jax dito. Mabuti naman, umabot kayo sa tanghalian. Muntik na namin kayong maubusan, anang babae sa aking bandang kanan. Maraming pinaluto sa senyorita. Sige, kain lang kayo ng kain, ani Ella. Eh kung sabayan mo na kaya kami, Ella, ayos nang ba Daniela? Tanong sa akin ni Jerry. Oo naman, sige Ella, saluhan mo na kami. Agad naman tong tumalima. Hindi ko alam kung saan siya pumesa ng upo, pero base sa hagikik nito, katabi niya si Jerry. Ikaw lang ba ang mag-isa na nakatira dito? Your mom and dad. Naulinigan ko ang pahapyaw na tanong ni Wendell sa akin. His mom and dad passed away recently in a car accident. Si Ella ang sumagot. Pansin kong tumahimik ang lahat kaya umiti ako. I'm fine, really. I'm happy that I found a new friend and you guys. Pilit kong sinabi. We're very sorry to hear that, Daniela. Boses si Natasha sa akin. Umiling ako at ngumiti sa huli. Gusto mo ipagbukas kita ng lobster? Narinig kong boses ni Jack sa aking tabi. May allergy siya dyan, anang barito ng boses. Tumaas ang noo ko dahil sa pamilya na boses na nagsalita. Paano naman niya nalaman na may allergy ako sa lobster? Jackson, you're here. Malambing na usan ni Ivana na siya ko paning narinig na tumayo sa silya. Hindi ako kumakain ng lobster dahil may allergy ako dyan since grade school. Gumawi ako kay Jax. Sorry, hindi ko alam. It's okay, ituloy nyo na lang ang pagkain. Aakit lang ako sa salit ko para maghanda para sa party. Si Ella nang bahala sa inyo at sa magiging salit nyo. Tuluyan na akong tumayo at marahang naglakad pa akit ang hagdanan. Nilampasan ko si Attorney Ortiz sa bungad ng pinto. Ramdam mong pumihit ito para sana ako sundan. Ngunit tinawag ito ni Ivan at ng mga kasama. Pinasya ko ng maligo at nag-ayos para sa salo-salo na gaganapin ngayong hapon. Kahit pa ilan lamang kami, pinasadya akong gawing espesyal ang gabing ito para sa mga bisita. Suot ang aking roba, namili ako ng susuotin para sa pagdiriwang. Nilatag ko sa kamang aking semi-formal dresses at kinapa amang iyon. Ngunit napansin kong bit-bit na box ni Ella kanina. Dala ng kurusidad, dinampot ko ito at binasang surat na nakalakip doon. It's not about the flower nor the sky that makes you more beautiful. It is your beauty behind those precious eyes that matter. Napasinghap ako habang binabasa ang mensaheng iyon. Agad kumabog ng malakas ang puso ko nang buksan ang box. Pinasadahan ko ng kamay ang laman nun at ganoon lamang namangha sa natukasan. Pasado alas 4 ng hapon ako bumaba habang pumapainan lang ang malakas sa tugtog mula sa mobile sound. Hawak na mahigpit ang cane stick, bumaba ako sa ilang baitang nahagdanan sa front yard. Oh my God! Daniela, ang ganda mo naman! Salubong sa akin ni Natasha. Tipid ng ngiti ng ginanti ko dito bago gumawi sa presensyang lumapit sa akin. Wow, Daniela! Bulalas ni Jack sa aking harapan. Sige, dun lang muna ako sa tabi ni Wendell. Enjoy nyo na lang ang moment nyo, ha? Paalam ni Natasha. Huminga ako na manalim nang maramdamang kami na lamang ni Jax ang magkaharap. Pwede ba kitang maaya sa solong table? His hands were already at my arm, kaya wala nang pagkakataon pa para magpakipot. Anong gusto mong kainin? Napansin kong konti lang nakain mo kaninang lunch. He asked softly at me. Can you get me a glass of wine instead? I muttered. All right,
I'll be back shortly. Tumungo ako at pinakinggan ang maingay naming kasama, pati na rin ang dugtog sumasabay sa daldalan at tawanan. Pero habang hinihintay bumalik si Jax, pakiramdam ko may maiinit na matang nakatingin sa akin. Oo nga't wala ako nakikita pero naging daan yon upang mas lumakas ang pakiramdam ko. Hi, here's your drink. Umayos ako ng upo na ilapag ni Jax ang wine glass na lamesa. Hindi lang yon, may dala rin tong finger foods para sa akin. Your house is really great. Plano ko rin sanang bumili ng lupa sa bandang El Corazon para magtayo ng poultry. Umpisa niya. Mas maganda nga dito kaysa sa city na polluted na at overpopulated pa, komento ko. Yeah, medyo napapaisip nga ako kung dito na lang ba sa Las Esperanza, titingin ng lupa o sa El Corazon. Aniya sa mababang tono. Lumapit ito sa bandang tenga ko para marinig kong sinabi niya dahil sa malakas ang tugtog. I bit my lower lip and smiled. I get more and more comfortable talking to him dahil sa pagka-business-minded nito. Hindi lang pala restaurant ang hiling nitong negosyo. May poultry din siya sa probinsya nila. He is the youngest among his three brothers. Kahit pa successful ang travel agency ng pamilya nila, hindi ito natakot sumubok ng bago negosyo. I will talk to Jackson about this. Noong isang araw kasi nag-usap na kami tungkol sa lupa na gusto kong bilhin sa El Corazon. I might suggest na dito na lang sa Las Esperanza tumingin. Si Attorney Ortiz, kailan mo pa siya nakilala? I ask while shrugging my shoulder. Since high school, magka-schoolmate na kami niyan. Kami ni Jerry, pati si Ivana at ng ibang grupo. I slowly nod. Eh bakit magkaiba kayo ng course na kinuha? Ah, yun ba? May pinanghuhugutan kasi yung si Jackson. Biktima kasi ang tatay niya na maling akusasyon. Murder. Since wala naman silang pera para kumuha ng magaling na abogado, noon, para ipagtagol ang tatay niya. Kaya sa huli, nahatulan ng reklusyon perpetua. Sa kulungan na rin namatay ang tatay niya dahil sa sakit sa baga, kaya pinursigin niya na makapasa ng abuga siya para kahit papaano, makamawi man lang. Muli akong tumango dito. Sila naman ni Ivana, totoo bang nag-break na sila last month lang? Actually, ngayon ko lang narinig yan. Matagal na kasi ang relasyon nila since high school pa. Believe nga ako sa mga yan dahil kahit magkaiba ng school, napagsasabay-sabay nila ang pag-aaral at relasyon. Naparunok ako ng hindi oras na narinig. Bakit pakiramdam ko, may kumurot ng pino sa puso ko na marinig ang sinabi niyo ni Jax? So you mean talagang sila pa rin? Wait, why are you interested about him? Tanong nito na siyang bahagyang tumawa. Hindi ah, curious lang ako kasi ngayon ko lang din nakilala si attorney. Hindi rin kasi ako mabilis magtiwala. You should ask him about your concern. Para naman di ka nag-iisip ng kung ano, lalo sa kalagayan mo, but I'll assure you, Attorney Ortiz is 100% trustworthy. He whispered right to me. Napalabi ako dahil halos dumikit ang labi nito sa aking tenga. So ngayon, pwede na ba kitang isayaw? Pumikit ako sa itinanong niyang iyon. Napalitan kasi ang tugtog ng malamyos na musika. Sure, no problem. Inalalayan niya ako patungo sa gitna ng hawak ang aking kamay. Iniwan ko doon sa lamesa ang cane stick kong hawak dahil may tiwala ko sa kanya na hindi niya ako iiwan sa gitna. Napaigtad ako ng hapitin itong likod ko gamit ang maililiit niyang kamay. He is too close and I already feel his hard chest and broad shoulders. You are so beautiful, Daniela. Bulong nito sa akin. Ramdam ko ang init ng hininga nito na tumatama sa pisngi ko. Wala ako masabi pabalik dahil hindi ko naman nakikita ang itsura nito. Pero base sa maganda nitong tikas at sa kwento ni Natasha, makisig ito. I want to know more about you, Daniela. I think I like you. He whispered again. Bakit ako? Look at me again. You know I'm different. I'm blind. Pagtutuwid ko. Yes, but I don't care. Unang kita ko pa lang sa'yo may naramdaman akong kakaiba at nagbabilis ang tibok ng puso ko. And right now at this very moment, mas nakumpirma ko ito ngayon. Tila nanulunod ako sa mababa at seryoso niyang salita sa akin. Mas naramdaman kong hinapit itong likod ko and now he's hugging me tight. Can I court you, Daniela? Tumigil ang paghinga ko at hindi agad nakapagsalita. I feel it coming, pero iba palang pakiramdam pag harap-harapan mo na naririnig. I bet my lip hard. Is it okay if I say yes? Wala namang masama kung tatanggapin kong paniligaw niya. Ngunit agad na sumagi sa isip ko ang mga binitawang salita ni Jackson sa akin. Nasasaktan pa rin ako pag naalala ko mga sinabi niya sa akin. Please say yes, Daniela. Gagawin kong lahat para iparamdam sa iyong espesyal ka. Lumunok ako ng sunod-sunod. Hindi pa ako nagkakaroon ng nobyo kahit kailan at hindi alam ang pakiramdam na mayroong isang nobyo. School bahay lang ako na nag-iisang anak. Medyo strict din sila mom and dad pagdating sa mga nagpapalipadhangin sa akin sa school. Isa pang dumaragdag na insecurity sa mga lalaki ay ang katayuan ko sa buhay. Why don't you give myself a chance? Mukhang matino naman tong si Jax at may sinabi rin sa buhay. So walang kukwestiyon sa amin kung iisipin nilang pera ko lang ang habol niya. Sige, mahina akong sagot. Really? Did I heard it right? Pupayag ka ng ligawan kita? Yes.
Natatawa ko ng sinagot. Isang buntong hininga ang pinakawalan nito na tila napaluwang ng kanyang paghinga. Promise, hindi ko sasayangin ang chance na binigay mo sa akin. I smiled widely. Ngayon pa lang para na ako nakalutang sa ulap. Hindi ko may paliwanag na nararamdaman ko, lalo na habang yakap yun ang mahigpit. Lumalim ang gabi, pansin kong mas lalong umingay ang mga bisita. They're all drunk and nasty. Beer kasi ang iniinom ng mga lalaki habang alak naman sa mga babae. Ara, ikaw ba yan? Umangat ang ulo ko mula na marinig ang boss na yun ni Jerry. Grabe, long time no see. Mas lalo kang gumanda. Nako, hindi naman. Kamusta kayo? Mukhang nakakarami na kayo ha. Medyo, mabuti nakarating ka. Sabi ni Jackson na sa kapihan ka raw kanina. Oo eh, medyo busy sa trabaho. Mabuti pinuntan ako ni Jackson at inimbitahan dito. Tumaas ang kilay ko. Ha? Si Jackson na pala may-ari ng bahay na to kaya kahit sino, pwede niyang imbitahan? Bulong ko sa sarili. Oh hi, senyorita. Nakikiulo rin ba niya kayo sa reunion namin? Nice. Mas tumikwas ang kilay ko sa matinis itong boses at sa pagmamalaki niyang kasali siya sa reunion. Of course. A generous amount of something is much larger than is usual or necessary. So mag-enjoy ka lang. Kasi minsan lang to sa buhay mo. Tamad kong isinagot dito. Hindi ko na narinig na sumagot ito bagkos di akong tinilikuran niya ako base sa malakas nilang pagtawa habang kausap si na Jerry. Kumulo ang dugo ko at tinila na lang ang baso ng wine sa akin na mesa. Wala si Jack sa tabi ko. Sandali ito nagpaalam dahil kanina pa siya binubuyo ni na Wendell para uminom. Ayoko naman sumalo sa kanila dahil puro daw sila lalaki sa lamesa kaya nakontento na lang ako dito sa isang sulok. Umayos ako ng upo nang maramdaman ko na may umupo sa silang dapat ay kay Jax. Napasingap ako na magpakilala ang pamilya na itong amoy. You already had 8 glasses of wine today. Hindi ka pa matitigil? A low but thunderous voice of Attorney Ortiz spoke to me. I hissed. Bilob din ako dito kung makabantay sa tagay ko. E siya nga tong amoy chiko na. I am enjoying myself alone. Bakit di mo punta ng mga barkada mo o di kaya si Ivana or si Ara? May diin kong sinabi. Wala akong ganang humarap sa kanila. I have more important things to worry about than to celebrate, he uttered. Malakas ang tugtog ngunit kahit mababa ang boses, malinaw ko yung naririnig. I am too focused and aware of what he just said. Then what is it, attorney? I ask clueless. Nothing. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan nito sa tabi ko, kaya humigpit ang gagap ko sa baso. Bakit hindi mo binili yung dress? Di ba sinabi kong hindi ko type? Tinutukoy ko yung dress sa sinukad ko sa mall na nakaraan. Binili pala niya iyon at tinigalo sa akin. But you still wear it. Bagay sa'yo. Wika ni Jackson sa mas maraming boses. Kinagat kong labi ko timuko at tumawak sa dibdib. Bakit pakiramdam ko mas malakas ang kabog nito kaysa sa pagtatapat ni Jackson kanina? Ramdam ko rin ang panginig ng mga labi ko sa matinding kaba. Hindi na ako nakababa sa bayan kaya wala akong choice kundi isuot ang damit na to. I told you, hindi ako nagsusuot ng ganito. Cheap. I twitched my brows and sip on a glass of wine. Yun na naman ang pinakawalan niyang hininga, mismo sa aking tabi. Why? Am I too hard to handle? Bakit lagi niyang ginagawa yon? Let's dance before the night ends. Wika ni Jackson. Mabilis akong bumanay sa direksyon niya na hindi makapaniwala. Tama bang narinig ko? Inaayan niya akong sumayaw kami. I am tired, attorney. Maangan kong sagot. Kahit ang totoo gustong gusto ko. I heard him chuckle a bit, but the clenching of his jaw is very visible to my ears. Bakit pati yun napapansin ko? I am tired, attorney. Maangan kong sagot. Kahit ang totoo gustong gusto ko. Daniela's POV. Pwede naman si Ivana, your ex, or si Ara, your ex-MU. Parunoy ako sinabi. Hindi ko narinig na sumagot si Jackson bagkos tumayo na lang bigla. I'll be at my room. Kailangan ko pang tapusin ilang papers para sa bago kong hawak na kaso. Umuwang na lang bigla ang labi ko nang iniman ako ni Jackson at naglakad palayo. Mabilis akong humawak sa dibdib ko at tumingan ng malalim. Shit, Daniela, bakit siya nag-walk out? Hawak kamay kaming bumalik sa kubo ko sa narinig ang saya at tuksuhan na makita kami. Kahit pa sinabi ni attorney na akit na siya sa para i-review, ang kaso na natili pa rin ako sa aking pwesto. Tinabihan ako ni Natasha sa lamesa na mukhang lasing na. Nax, nakita ko kayo ni Jax kanina, sumasayaw. Bulol na ito at maririnig ang ngisi. Tinanong lang niya ako kung pwede daw ba niya ako ligawan and I said, yes? Oh gosh, really? Wow, congrats ha, sana magtuloy-tuloy yan. Ngumiti ako dito dahil baka sa boses ito ang excitement. Pero sa lungat na nararamdaman ko ngayon, dahil mas inaalala ko pa ang pag-walkout ni attorney kanina. Ayos lang kaya siya? Baka naman mas mampakiramdam kaya maagang umakyat. Pasok lang ako sandali. I need to go to the bathroom. Paalam ko dito. Nasa lubong ko pa naman si Ella na siyang papalabas. Si Jackson, napansin mo bang umakyat? Tanong ko agad dito.
Napansin kong kausap kanina yung may blonde na buhok. Ivana yata ang pangalan. Umakyat sa taas eh. Nanlamig ang talampakan ko sa narinig. Hindi ko agad nagawang ihakbang ang mga paa. Senyorita, ayos lang kayo? Inawakan itong braso ko at likod. Yeah, kailangan ko lang uminom ng malamig na tubig. Sige, ikukuha ko na kayo. No, kaya ko na. Ikaw munang bahala sa mga bisita. Wika ko rito. Sandali pa ito nagatubili bago ako bitiwan. Diretso nga ako sa kusina para uminom ng tubig. Nakakailang lagok pa lang ako ng mapatulon sa boses na nagsalita. Daniela, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Nabosesan ko si Jax na kay malalaki ang hakbang palapit sa akin. Medyo nauhaw lang ako. Sagot ko, let's go outside. Hinahanap ka ni Natasha. Sige, susunod ako. Magpapalit lang ako ng damit. Hindi na kasi ako komportable sa suot ko. Pagdadahilan ko. Are you sure kaya mong umakit sa room mo? Tulungan na kita. Napalabi ako. Ilang taon ko na bang ginagawa ito? Bawat akbang nga yata, memoryado ko na. Malabong mahirapan ako sa pag-akyat. Sige, ikaw ang bahala. Buong akala ko, hahayaan lang niya ako mauna maglakad, ngunit tumaustos na ang kamay nito sa aking siko para lalayan. Napakisot ako sa bagong pakiramdam na bumangon sa akin. That was his move. Attorney's move. Siya lang ang gumagawa na yun sa akin. Pero ngayon, iba na. Si Jax na. Salamat. Pinilit kong umiti habang bakit kami sa ikalawang palapag. San ba ang silid mo dito? He asked under his breath. He is too close. Ang isa nitong palad nasa aking likod habang ang isa'y nasa siko pa rin. Amoy ko rin ang alak na kumakawala sa kanyang katawan at ang mainit itong hininga sa aking balikat. Pagliko mo sa pasilyo ang silid ko. My lips said, Jax, saan ang punta nyo? Don't tell me gusto nang masolo si Daniela. Pinukaw kami ng boses ni Ivana. Wala akong balak na masama. I just wanted to help. Ikaw, saan ka galing? Hindi ba sa baba ang silid mo? Ngisin itong sinabi. Tumigil ako sa paghakbang. Gumawi sa direksyon kung saan ang silid ni Jackson. May pinag-usapan lang kami. Narinig ko ang boses si Jackson na sumagot. Kiragat ko nang marinig ang aking labi. Nag-uusap? Sino bang iloko niya? Style mo bulok, pare. Tudyo dito ni Jax. Humigpit ang kapit ko sa aking cane stick at inumpisahan na muling humakbang. Gusto ko lang umalis at magkulong na lang sa silid ko dahil sa bumabangong inis. Tara na, Jax. Samahan mo na ako sa silid ko. Ako na mismong humila dito at inangklap ang braso sa kanya. Ngunit may mga brasong pumigil dito kaya naundot ang sanay paghakbang ko. One wrong move, bro. Ako ang makakalaban mo. Matigas ang pagkakabigas si Jackson sa mga katagang iyon. Hindi ako sigurado kung natatakot niya lang si Jax o gusto lang magpa-impress sa akin, pero hindi ito bumenta sa huli. Easy, bro. Wala akong balak na masama. Why are you so overprotective? Ngisi mo rin itong sinabi. Huwag mo sanang kakalimutan na ako ang legal guardian ni Daniela. He said, strong and still. I scoffed. Please, attorney. Hindi na ako bata para bantayan mo minuto. She's right, love. Sa tingin ko naman mukha nag-enjoy siyang kasama ni Jax. Come on, marami pa tayong dapat pag-usapan. Malanding saad ni Ivana kay Jackson. I twitched my brows, as if I care. Hindi ko na lang narinig na umangal pa ito, kaya tuluyan ko nang hinila si Jax, papasok sa loob ng aking silid. Diretso akong tumulay sa may veranda, at doon ko pinakawalan ang mabigat na buntong hininga. Your room is so nice. Maluwag din at walang masyadong gamit. Humarap ako dito at sumandal sa banister para suportahan sa ibang bahagi ng likod. Pinasadya na walang gamit, dahil nga bulag ako. Hindi ito nagkomento sa sinagot ko. Narinig kong humakbang to palapit at sumandal din si Bannister na katabi ko. Alam kong hindi biro ang pinagdaraanan mo. Hindi ko alam kung bakit, but I find you more attractive the way you handle your situation of your insecurities. Insecurities? Yeah, maraming ako insecurities sa katawan. Bahagya akong tumawa. Huwag mong sabihin yan. You are genuinely beautiful, Daniela. Hindi ka nakakasawang titigan. I could spend the whole day watching you. Aniya pang muli. Umiti ako dito. It flutters my heart, really. Ngayon lang kasi may pumuna sa akin ng ganito. Thank you, I sweetie said. Permanente na ba ang pagiging bulag mo? Is there any chance na makakita ka pang muli? Dahil tinanong niya yun sa akin, mas lalong lumuwang ang ngiti ko sa labi. If he is an opportunist, hindi na siguro nito gugusto yung makakita ko. Yeah, there's a 20% chance na makakita pa ako. Maybe I could help. May kilala akong doktor na pwede makatulong sa'yo. Lumingon ako sa banda nito. Nabakas ang maluwang ng ngiti sa labi. Really? Gagawin mo yon? Of course. If there's a way I could help, why not? Hindi na ako nagatubili pang yakapin to. Thank you so much, Jax. He laughed softly while tapping my head. Kinabukasan, maaga ako nagising para maghandaan sa pamamasyal sa farm. Naabutan ko ng gising ang ilan tulad ni Natasha at Wendell.
pati na rin ang ilan nilang kasama na sina Survey, Olga at Jax. Good morning! Masigla kong bati sa mga ito. Tara, breakfast na tayo. Anang mababang boses ni Jax. Naramdaman kong hinawakan itong siko ko para lalayang makaupo sa kabisera. Kamusta ang party kagabi? Nag-enjoy ba kayo? Pasensya na hindi na ako nakabalik. Sumama kasi ang pakiramdam ko kaya maaga ako umakit kagabi. Ayos na ang Daniela. Nag-enjoy nga kami sa party eh. Salamat din pala sa pag-invite sa amin dito. Sa palagay ko, si Olga yung nagsalita. You're always welcome here. Saka friends naman na tayo kaya anytime na gusto niyong pamasyal dito, sabihin niyo lang ako at si Attorney Ortiz. Speaking of attorney, hindi ba siya natulog dito kagabi? Tanong ni Natasha. Baka magkasama sila ni Ivana na umalis kagabi eh. Anang boses na nagsalita. Kinapa akong baso na may lamang tubig na malamig at nilago ko yun ng diretso. Saan naman kaya nagpunta yung dalawang yun? The curious voice of Natasha asking. Sus, tinatanong pa ba yan? Eh di nagmodel. Wika ni Wendell sabay halakhak. Tahimik naman ako nakikinig sa usapan nila. Bigla kasing parang may kumarot sa puso ko na hindi ko malaman. Nang matapos kami mag-almusal, isa-isa na sila naghanda para mamasyal sa kapihan at taniman ng bulaklak. Ako rin nagsuot ng boots at pinatungan ng suot ng denim jacket para palangga lang sa init ng araw. Alam mo, Daniela, ang ganda mo magdala ng damit at walang biro. Sobrang ganda mo rin at ang kutis mo, kutis porcelana. Hindi ulit napigilan ni Natasha ang purihin ako. Hindi ako palalabas ng bahay. Wala naman din kasing pinagkaiba kung nasa loob ako o nasa labas. Komento ko. Don't worry. I will make sure na babalik muli sa dati yung palingin mo para makita mo rin kung gaano ko kagwapo. Bulong sa akin ni Jax. Sus, pabibo. Buksan ni Natasha dito. Lumawak ang ngiti ko at umiling na lamang dito. Tumulak na kaming lahat patungong kapihan na hindi kasama si Attorney at Ivana. Hanggat maaari, winabagdit ko sa isip ang bagay na yon. Total, nandito naman si Jax na lagi nakalalay sa akin. Mas na-appreciate kong presensya niya sa tabi ko dahil ito ang laging umaalalay sa akin. Dito na rin kami inaabutan ng pananghalian sa taniman ng bulaklak. Kung magre-retirement ako sa trabaho, pipiliin kong sa ganitong lugar guguhulin ang mga nalalabing araw ko kasama ng mahal ko sa buhay. Usal ni Wendell. Ay, parang gusto rin ganang ganyan. Yung tahimik lang na nagkakape habang nakatalo sa bukirin. Ani Natasha. Bakit hindi na lang maging tayo? Total, pareho naman pala tayo ng gusto. Tudyo dito ni Wendell. Asa ka pa? Hindi ikaw ang type ko, no? Eh, sinong type mo? Si Jax. May Daniela na yan. Tayo na lang, mas bagay. Narinig kong umisi ito pagkatapos. Pwede ba? Huwag mo akong pangunahan sa gusto ko. Saka hindi ko rin type si Jax, no? Jax cleared his throat. Pinaalalang nasa harapan niya ng mismong mga ito. Tigilan niyo na nga si Natasha. Saway naman ni Jerry. Kilala ko kung sinong type niya. Tumuwid ako mula sa pagkakaapo nang bumulong sa akin si Jax. Maluwang ang ngiti akong sumagot. Sino? Si Jackson. Ani pa rin sa boses. Unti-unting napawi ang mga ngiti ko sa labi. Si Jackson? Hindi ko tuloy mapigilang isipin kung gaano ba ito kagwapo para pagkaguluhan ng mga babae. Diyo lang nga kayo. Ang mabuti pa mamimitasan ako ng bulaklak. Naramdaman kong tumayo ito at naglakad palayo. Teka, sasamahan na kita. Ikaw naman, di ka na mabiro. Pahabol pang saan dito ni Wendell. Hanggang makalayo ang dalawa, rinig pa namin ang kanilang pagtatalo. Pinukaw naman kami ng tunog ng sasakyan paparating. Base sa tunog ng sasakyan ay ang Wrangler Jeep ni Jackson na dumating. Oh, nandito na pala ang lovebirds. Ano, nakarami ba? Sa lubong labos ka dito ni Jerry. Sigurado yan, si Jackson pa. Salita ng isang lalaki sa aming harapan. Napasingap ako at mabilis na tinapos ang pagkain nang maramdaman kong tumayo ito sa likod ko. I had an urgent meeting with my client last night, kaya hindi ko na kayo na-inform Rika na Jackson. Sabong boses. Sus, kunwari pa kayo. Kami lang to, oh. Para namang di kayo kumakatanggi ka. Si Jerry ulit. Hindi ko na narinig na sumagot si Jackson. Ibig sabihin hindi pa nila alam na break ng dalawang to? O talagang hindi totoong break na sila? Nagsinunod lang siya para sa akin. Para ano? Oh God, I'm thirsty. Hindi pa ba kayo babalik ng mansyon? Ang init na dito ha? Reklamo ni Ivana. Nag-i-enjoy nga kami sa malakas na hangin eh. Alam mo, gutom lang yan. Kumain na kayo. Anang boses ni Olga. Hindi na rin nagpakipot ang huli at inaya pa si Jackson. Nasabayan siyang kumain. Bumalik ulit sa kwentuhan ng lahat. Maliban sa akin, hindi na nakisalo sa usapan. Ayos ka lang? Hindi mo na ginagalaw ang pagkain mo. Ani Jax na mukha nakaharata na sa pagiging tahimik ko. Busog na kasi ako. Sige, tapusin na lang ang pagkain. Maglalakad-lakad na lang muna ako. Sabi niya lang din ako kapag aalis na para diretso tayo sa kapihan. Lita niya ko bago tumayo at buksan ang aking cane stick. Gusto mo, samahan na kita? Bala ko sanang tumanggi pero tinamaan na ako ng hiya. Hindi ba masyadong obvious na umiiwas ako marinig ang usapan nila tungkol kina Ivana at Jackson?
Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kung bakit. Sige, kahit mainit, matyaga niya akong pinayungan. Malaki pala talagang sakop ng taniman niyo. Paano mo na ma-manage ang ganitong kalaking responsibilidad? I smiled a bit. Because I have the best attorney on my side. Pati na rin si Ed at ang matatapat kong tauhan. Jackson, I knew it. He chuckled. Bumalatay sa puso kong kaba. Nag-arala sa pwede niyang isipin. Silang lahat. Kailan lang dumating si attorney? Bahagya rin akong tumawa at umiling. You really are attracted to him, aren't you? Mabilis kong itinikom ang mga labit sa lubong ng malakas na hangin. Come on, hindi naman ako magsiselos because I know you like me too. Ang pagtawa na tinagbigay sa akin ay iba yung ngiti. Hanggang boss at employee lang ang turingan namin. He may be overprotective to me because he's my guardian. Pero pag nakikita naman ako immediately, tapos ang trabaho niya sa akin kaya walang dahilan para lumawig pang relasyong meron kami. Mahaba akong litanya. Hindi ito agad sumagot, pero base sa pananahimik niya, nakuha niyang nais kong ipunto. E papaano kung ligawan ka niya? I know him well, matinik sa mga babae. He chuckled as if he was trying to tease me. Humalakak at rinampas ang tiyak kong braso nito. Hindi ko siya type, sa copier business nang namamagitan sa amin. Good, wala pala akong dapat na ipangamba. Doon ko naramdaman na pumesa ito sa aking liguran. His breath already at my neck and sniffing the strand of my wavy hair. Jax, I warned. Handa ako maghintay kahit gaano katagal, basta sabihin mo lang na may pag-asa ako. He now whispered through my ears. Napahagat ako sa labi at hindi makasagot. Totoo namang gusto ko siyang bigyan ng puwang sa puso ko at tanggapin ang paniligaw niya, kaya walang dahilan para paasahin siya. Jax, Daniela. Halos mapatalon ako sa gulat nang marinig ang malamig na boses sa Jackson sa amin. Ngunit hindi man lang sinubukang umatras o lumayo ni Jax sa likuran ko. Nag-aaya ng grupo sa kapihan, sumunod na kayo. Yun lamang ang tanga nitong sinabi bago ko marinig ang mabibigat na yabag paalis. Let's go? Umakbang ang mga yabag hanggang sa tumigil mismo sa aking harapan. I am glad you still recognize me, Senorita. The baritone voice of Attorney Ortiz made my heart jump. Napasinghap ako at bumaling ng pinsin sa ibang direksyon. Alam kong nakasunod siya kanina pa, pero hindi ko kanaing susundan niya ako hanggang dito. Pabalik na rin ako. I am struggling on my own voice, kaya umining ako at sinubukang humakbang. Ngunit ganun na lang ako umatras nang tumama ako sa malalaki niyang dibdib. His hand landed at the back of my waist to give support. Jackson, hindi mo ba nakikita ang aalis ako? Malakas kong hinampas ang dibdib niya, ngunit wala man lang itong ginawa para pakawalan ako. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Mas ramdam ko ang bigat ng salita niya na tumatama mismo sa aking pisngi. Wala tayong dapat pag-usapan, so please, let go of me. Pagpumamiglas ko. You fucking let Jax enter your room last night. You even let him hug and held your hand tight in front of everybody, Daniela. Nanlamig ang pisngi ko kung paano niya binigkas ang mga katagang yon. Bakit pakiramdam ko may mali sa ginawa ko? Bakit parang pinapalabas ng madumi ako babae dahil doon? Bakit ako lang ba? Ikaw nga ito nila na yung girlfriend mo sa motel kagabi. Binalik kong panunuya sa mga boses. She's not my girlfriend anymore. Mabilis si Jackson na kambyo. Oh really? I don't believe you and I don't even care. Hinampas ko muli ang dibdib niya kahit pa may kakaibang hatid iyon sa akin. You should be. Ani niya sa nagpipingil na boses. Hinihingal na tumigil ako sa ginagawa. What? Parang gusto kong matawa sa sinabi niya. So kapag siya ayos lang napunahin ako, pero pag ako may pakialam siya, ganun? Let's be fair here, attorney. Huwag mo akong pakialaman at hindi rin kita pakikialaman. No, I won't. Hindi yun na nakalagay sa kontrata ko. I chuckled. Hanggang ang maliliit na tawa ay lumakas. Nakalagay din ba sa kontrata mo na pakialaman ang personal kong buhay? Hindi pa ba sapat na halos ikaw na nagpapatakbo ng mga negosyo ko at umiintindi sa mga tao ko? Bakit pati sarili ko ang desisyon gusto mong pakialaman? Ayaw mo ba ako maging masaya, ha? May hinanakit ko ng sinabi. Doon ito hindi nakasagot. Sinubukan kong kumawala dito ngunit talagang malakas siya. I just wanted to be happy, attorney. Kaya please nang, pabayaan mo naman ako maranasan yon. Naramdaman kong pumatak ang luha ko at mabilis ding pinahid. Hindi ko alam kung ang bagay na hinihingi ko sa kanya. Alam kong hindi yun para kay Jax, may iba pa. Isang buntong hininga muna ang pinakawalan nito bago maramdaman ang dahan-dahan itong pagbitiw sa akin. I bet my lower lip talaga na nagprotesta ang mga paru-paro sa akin tiyan ng bitawan niya. Ayusin mong sarili mo. Ayoko makita ni Jax na pinaiiyak kita. Yun lang ang tanging sinabi ni Jackson bago ako talilikuran. Sumingot ako at nanatili pa na ilang minuto noon bago ko pinasyang bumalik sa kubo kung saan naroon ang grupo. Baka sa mga boses nilang tuwa at saya dahil sa mga napitas na kape. San ka galing? Kanina pa kita hinahanap. Boses yun ni Jax. His hand softly gripped my elbow kaya ako pumikit ng mariin. Alam ko nakatingin sa amin si attorney. Alam na alam ko.
Binisita ko lang mga bagong usbong na bunga. Mahina kung saan. Ganun ba? Bakit parang ang lungkot mo? Doon na nito pinadaustos ang kamay sa likod ng aking bewang. Kaya napakisot ako. Muli ang pinakaramdaman ko sa Jackson. Ngunit wala ko narinig dokumento o pag-angal sa ginawa ni Jax. I'm fine, really. Tara, doon naman tayo sa planta kung saan pinaproseso mga kape. Isa-isa na nga kaming tumungo doon. Doon na rin bumida si Jackson. Siya ang nag-guide sa mga ito at sumagot sa mga tanong nila tungkol sa bagay na iyon. Tahimik lang din ako nakikinig at bumibilib sa mga salitang lumalabas mula dito. Dad really made a right decision. He chose the best legal guardian and a business partner as well. Hindi ko may kakailang tinatanggap ko na siya bilang parte ng aking buhay. Halos pagod ang lahat buhat ng makauwi kami sa mansyon. Naging maingay din ang hapunan namin at kayo dumiretso sa likod bahay para ituloy ang kwentuhan. Siyempre, hindi rin mawawala ang alak sa lamesa. Paano sa next reunion natin? Saan naman tayo? Simula na Jerry. Pwede bang dito ulit? Ani Natasha. Pwede naman yun kung ayos lang kay Daniela. Sagot ni Wendell. Nakakahiya na, no? Pwedeng out of the country naman tayo? Suggest ni Olga. Hindi, ayos lang sa akin. Kung gusto naman sa bahay, bakasyonan namin tayo sa susunod. Sagot ko. Hindi ba parang ang awkward nun? Kung pati sa next reunion namin, kasama ka ulit? Si Ivana na nagsalita. Halatang mabigat talaga ang loob nito sa akin kahit wala naman akong ginagawa dito. Why not? Kapag dumating ang puntong yun, baka girlfriend ko na tong si Daniela. Kaya walang magiging problema dun. Ramdam ko, ang pala nila sa akin lantad na balikat. Hindi lang yun. Bahagya pa niyang hinaplos ang daliri niya doon. Napuno naman ang tuksuhan ng grupo. Napahagat ako sa labi dahil sa labis na hiya. Hindi para sa sarili kundi sa maaring isipin ang sabihin ni Jackson sa akin. Di ba may bibilhin kang lupa dito sa La Esperanza? Ipaayos mo na para doon naman tayo next year. Si Jerry. Aba, mukhang seryosohan na to ah. Tudyo sa amin ni Wendell. Siyempre pare, may laban eh. Kumpiyansa nitong sabi. Paano ba yan attorney? Mukhang di nadadaan sa itong si Jax. Paano na yan ni Jerry dito? Humugot ako ng hangin sa dibdib at hinintay ang magiging sagot nito. Kung saan siya magiging masaya, doon ako. Sa huli, binigka sa Jackson sa malamig na boses. Binug ako ang malalim hangin mula sa dibdib at kinapa ang baso ng alak sa aking harapan. Ayos lang ba na umiinom ka ng hard? Gusto mo ng wine? Tanong sa akin ni Jax. Ayos lang ako dito. Gusto ko lang i-celebrate ang huling gabi niya dito. Nakangiti kong sinabi. Diretso ko nilagok ang baso ng brandy na siyang gumuhit sa akin nila muna na tikmura. Sige, patayin mo magagulong paro-paro dyan sa tiyan ko. Hindi ko na alam kung nakakailang baso na ako. Basta ang gusto ko lang ngayon mag-celebrate at magpakalasing. Wala ding attorney pumipigil sa gusto ko o sumasaway sa akin, lalo na kapag nagkakalapit kami ng ganito ni Jax. He is whispering something to me. Habang hawak ang isang pisngi ko, ramdam ko ang basa nitong labi sa aking tenga kaya napahalakak ako. You are incredibly drunk, Daniela. He whispered again. Hindi ah. Tinapik ko ang pisngi nito at bahagyang nilapit ang mukha dito. Hindi ko na pinapansin ang mga karap ko dahil halos lasing na rin sila. Malakas din ang tugtog na nagmumula sa component na nilabas si Mang Lucio kanina. I wanted to kiss you, Daniela. Jack said in a soft, seductive voice. Kagat labi akong umiti. Inaamin ko may dating siya sa akin. Medyo attractive din ako at bilib ako sa mga achievements niya sa buhay. So why not? Bakit ko pipigilan ang sarili ko? Once in a blue moon lang ito mangyayari. Kaya walang masama kung papatulan ko. Why don't you kiss me then? I said huskily. Tila nabuhay naman ito ng loob ng haplusin ang aking dalawang pisngi gamit ang kamay. Nanatiling magkadigat ang mga noon namin at tinanggap ang mainit na hininga. There is no turning back, Daniela. If I kiss you now, which means you're my girl. He muttered slowly. Daniela's POV. Umiti ako dala ng maraming nainom na alak. I teased. Then let's try. Bahagya na kawang ang labi ko dahil pinasadahan niya iyon ng kanyang hinalaki. Bago ko pa malaman ang totoo sa hindi, lumapat ng labi nito sa akin. That was my first kiss. His kiss was genuinely gentle and sweet. Napakalambot ng labi nito at may mapaglarong tila. Ganito palang feeling na mahalikan. Mas malakas ngayon ang pintig ng aking puso at tila may nabubuhay na kung ano sa aking kaibuturan. Daniela, his lips said. Sinubukan kong iba mga labi ko at tuloy na niyang ipinasok ang tila doon. Doon lamang kami naghiwalay na marinig ang malalakas na hiyaw at kalampag sa lamesa. That was so sweet, baby. Aniya habang hinaplos ang pisngi ko. Nagpatuloy ang kasiyahan. Hindi ako binitawan pa ni Jax. Lagi ito sa tabi ko at nakaalalay. Hinahayaan lang din niya ako uminom dali yun ang gusto ko. I wanted to celebrate my first kiss. Pero bakit parang may hindi tama? Humilig ako sa dibdib nito na hindi ko na kayang itagay pa ang baso sa aking harapan. That's enough for tonight, Daniela.
Bulong ni Jack habang hinahawi ang mga takas kong buhok para isampay sa aking tenga. Gumiti ako at siniksik ang mukha sa kanyang dibdib. Ang bango niya, pero hindi kasing bango ni Attorney Ortiz. Kinagat kong labit inangat ang kamay para kapain ang kanyang dibdib. Hindi kasing tigas at kasing lapad ng kay Attorney. Shit, Daniela, bakit ba siyang iniisip mo? Marain ako umiling at sinubukan kumalas dito. I need to go to the bathroom. Gusto mo, samahan na kita? Nakaalala ito nung tumayo ako. No, dito ka lang. Kaya ko naman. Binuksan ko ang aking cane stick na hawak at doon kumuha ng suporta. Daniela, you are totally drunk. Pinagalitan ko ang sarili habang umakit ng hagdanan. I chuckled. Where's Ella? I need her with me. Ella? Tawag ko sa pangalan nito. Marahil dala sa lakas ng tugtog at dala ng kalasingan, hindi ako nito marinig. Sinubukan kong ihakbang ang mga paapaakyat, ngunit tumalas ang aking cane stick na hawak. Kung wala mga bisig na humawak sa akin, baka dire-diretso na ako na nahulog sa sahig. Kanina lang ay sobrang lakas ng pintig ng puso ko sa dami na nainom ko. Pero mas dumoble ito na marinig ko ang matunog na mura ni Jackson at ang mainit itong kamay sa aking braso. Pitiwan mo ko. Kaya kong sarili ko. Bulol kong sabi at piniksi ito. Isang buntong hiningang pinakawalan ito sa akin mismong batok. Let me help you, Daniela. The cold but so hot voice of my attorney made me gasp. Hindi ko na nagawa pang tumanggi nang akitin namin ang hagdanan at lumiko sa may pasilyo patungo sa aking silid. Salamat. Pwede ka nang bumalik sa baba. Utos ko. Sabi mo magsi-CR ka. Hihintayin na kitang matapos. Baka mapano ka kung bababa ka mag-isa. Wika ni Jackson sa akin. Lumisi ako. That's it? Kaya lang ba siya nandito dahil doon? Stop pretending, Jackson. I don't need your help. Pumihit na ako para buksan ang aking silid. Ngunit ganun na lamang ako natigilan nang hilahin niya ako papasok sa loob at isinandal mismo sa likuran ng pinto. Hindi rin nakaligtas sa akin ang nilock nito ang pinto. Not until you finish. Gumisi ako at tinasan nito ng kilay. Bakit ba ganito ang kinikilos niya? You are not allowed in my room, attorney. Better leave or else what? Please, leave. Galit ko lang sinabi. You let yourself to get drunk and kissed by Jacks in front of everyone. That was the most desperate move you've done today, Daniela. Ramdam ko ang pagbibigil nito ng galit sa akin. Pero tumawa lang ako sa kanyang sinabi. Buong akala ko kasi parang hangin na lang yon na dadaan sa kanya pagkatapos na ay magtalo kanina. Pero ano to? Then show me how to do it in a simple way, Jackson. Yung my manner, please. Panunoy ako habang bakas ang isa sa labi. Malakas itong mugmura bago ko naramdamang sinuntok nito ang pinto sa aking gilid. Do not push me into my limits, Daniela. I lick my lower lip. Isinandal ang ulo sa pinto. Bahagya ako ngayon nakatingala dito habang ang dalawang palad na natili sa kanyang dibdib. God, ito ang dibdib na kanina ko pang hinahanap-hanap. His chest, his heavy breath, and those scorching heat that made my heart thumped. I kissed Jack and I enjoyed it, Jackson. Muli akong pinasadahan ng dila ng aking labi bago yung kagatin. I heard a soft hiss coming from his lips. Parang hindi naniniwala sa aking sinabi. Mas marin ang ginawa kong pagkagat sa labi dahil pakiramdam ko niyurakan niya ang pagkatao ko. Then show me, you're better than him. I said strong and firmly. Wala akong maisip na dahilan kung bakit biglang lumabas iyon sa aking labi. This is what you wanted to do to me, at the first place, right? Sorry, but you're not really my type, Jackson. You're not even in my dreams. Kahit sumagi man lang sa isip ko, kahit isang segundo. Malakas kong sinabi kahit pa hindi na yun lumabas na matigas kundi parang maiiyak. Isang buntong hininga lang ang pinakawala ni Jackson matapos ko yung sabihin. Hindi kita gusto. I don't like your guts, your breath, even your damn hard chest, and those hands that touch me. Please let me go. Paanas kong sinabi. Then why are you acting so desperate in front of me? Natigilan ako sa sinabi niya. Kagat labing ibinaling ang mukha sa ibang direksyon. Ginawa ko ba yun kanina? Did I act like one? I kissed Jax because he likes me and... Hindi ko matuloy ang dapat sabihin. And then what? He asked now in a soft voice. I like him too. I merely whispered to him. Mas mariin ang naging pagkagat ko sa labi. Unti-unti itong kumalas, ngunit labis ako ng ulila, kaya pinigilan ko braso nito. You said you like him. You already did kiss him, Daniela. He muttered in deep, resonant voice. Don't leave me, please. May pagsasumamo sa aking tinig. Marahil nagtataka si Jackson ngayon kung bakit ko ito ginagawa. Better sleep now, Daniela. You're drunk. Kapag bumalik ka pa doon, baka hindi ko lang mapigilan ang sarili ko. Then don't leave me. Nanatili kami sa galawang pwesto. Ako lang nakahawak sa kanyang braso habang siya'y nakahawak ang likod ng aking bewang. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Kanina lang parang sasabog na ako sa galit. Bakit ngayon, unti-unti ito na nalulusaw na parang yelo. Gumalaw ang kamay nito at hinila ako palayo sa pintuan. Huli na nang malaman kung inihiga niya ako sa kama.
Good night, Daniela, he whispered huskily to me. Ramdam kong nakatukod ang isang turon to sa kama habang inaayos ang aking unan. Pumikit ako at tinamnam ang mainit ng hininga sa aking pisngi, pati na rin pagdating ng kamay nito sa lantad kong balat, nagbibigay sa akin ng iba yung kaba. Jackson, nahihilo kong bigas. Tumigil to sandali sa ginagawa habang nasa aking ibabaw. Isang marahas na paghinga ang pinakawalan sa akin mismong pisngi. Sleep well, Daniela. Naramdaman kong bumigat ang din ng isang kamay nito sa kama. Indikasyong yumuko ito palapit. My breathing hitched. I could still feel him in front of me closely. Hindi na ako nagdalawang isip. Humawak ako sa batok niya at tinila ito palapit sa akin. Our lips touched. Ngunit agad nitong pinutol ang halik pero hindi tinangkang lumayo. Marahas na nagpakawala ng mabigat na paghinga sa akin. Daniela, he whispered softly. Bago ko mapagsisiyan ang ginawa, lumapat ng labi nito sa akin. Agad ako napasinghap sa atin itong init sa aking buong katawan. His kiss were different. No, it's far from Jack's kiss. It is passionate with a little love fire and with a taste of ecstasy. Mas marubdob at punong-puno ng pananabik. I must say he is a good kisser. Period. Kusang umawang ang aking labi at naglabas ng ungol na mas namalasing pa sa akin. Bumapang ang kamay ko sa kanyang buhok at mas dinin pa ang halik na meron kami. Ang kaninang awang sa pagitan namin unti-unti nang mawala. He is now at the top of me at ramdam ang bigat itong umaalalay. Gumagapang kamay nito sa aking pisngi, pababa sa aking daig at pababa pa sa mismong loob ng spaghetti strap kong suot. The heat of his hand are now on my chest and started rubbing my pick there. Hindi ko mapigil ang magpakawala ng mahinang pag-ungol dahil sa bagong pakiramdam na nilalasap niya sa akin. Mas tumalalim ang halik at mas kapanapanabik. His warm tongue ill was deepening and trying to catch my breath. Tumigil kami pareho nang may kumatok sa pinto. Senyorita, tulog na po ba kayo? Boses ni Ella ang nasa labas. Nanatili kami sa ganong peso habang habol namin pareho ang paghinga. Senyorita, I cleared my throat. Bala ko na sanang sumagot kundi tinilapat itong daliri sa aking labi. Jax, mukha natutulog na eh. Bukas mo nilang kausapin. Narinig kong malakas sa boses ni Ella. Kung ganun nasa labas si Jax at hinihintay ako. Gusto ko sana itong labasin dahil nagpaalam lang ako magsi-CR pero hindi na makabalik. Ngunit nanatili lamang akong tahimik hanggang sa mawala ang mga yabag. Nang tiyak na wala namang ito, doon lamang ako binitiwan ni Jackson. Mabilis nung umalis sa aking ibabaw at diretsyong tumayo habang ako'y bumangon naman at naupo sa gilid ng kama. Matulog ka na at huwag ka nang bumaba. Utos si Jackson sa akin bago ko maramdaman ang marahan itong mga hakbang papalayo. Gustong bumuka ng mga labi ko para itanong ang namagitan sa amin kanina. Ngunit inunahan ako na matinding hiya. Nang tiyak kong lumabas na ito ay saka lamang ito bumalik muli sa paghiga. Hinawakan ko ang labing kanina ay halik-halik niya. Hanggang ngayon ramdam ko pa rin ang init ito at tamis niyon sa aking dila. Shit, Daniela. Hindi ko akalaing dalawang beses ako nahalikan ng dawang lalaki sa iisang gabi. Higit pa doon alam kong mas matimbang sa kanila na hindi ko kayang tanggapin. Tanghali na ako nagising dahil sa sobrang sakit ng ulo at patinding kalasingan kagabi. Bumaba ako sa maingay na salas. Good morning, Daniela. Morning. Senyorita, tutuloy na raw sila at pakaabutan ng traffic sa daan. Tumungo ko dito at hinarap ang mga bisita. Thank you sa masayang experience at masasarap na pagkain, Daniela. Niyakap ako ni Natasha na siya namang gilantihan. You're always welcome. Sa sunod, ikaw naman ang dumalaw sa amin, ha? Ani Wendell sa akin. Sure, basta sabihan niyo lang ako. Inetid kong grupo nilang sumakay sa isang van. Naiwan pa sina Jax, Jerry at Ivana na sasakay naman sa iisang sasakyan. Ngayon namang bumaba ang mga ito dahil nalasing din kagabi. Hi, morning. Natigilan ako ng halikan ni Jax sa aking pisngi. Nakahay ng almusal. Tara, sabay-sabay nga kami nag-almusal. Nanibago ako sa pagiging maasikaso ni Jax ngayon. Kulang na lamang subukan ako nito. Ayos nang ako, kaya ko na. Sambit ko ng tangkana naman niya akong subuan ng hotdog. How sweet, kayo na ba? Panunokso ni Jerry. Hindi pa pere pero malapit na. Eh kayo na ala, mukhang sineseryoso mo na rin. Hoy, pinagsasabi mo dyan? Wika ni Ella dito. Gumiti ako sa balik nitong tukso kay Jerry. Hindi naman lingid sa amin na talagang na love at first sight ito kay Ella. Hindi naman ako tutuldod dala sa tamang edad naman na si Ella. Isihan lang natin, pare. Mahirap yung binibigla. Pinagtawanan lang ni Jackson sinabi ni Jerry. Oh, saan ang punta mo? Mukhang bihis na bihis ka. Mahiring ako ngayon. Jackson said in a cold baritone voice. Natigil lang sana'y pagsubukan na manood sa akin ang pamilyar na amoy na yung attorney. Agad din nag-init ang dalawang pisngi ko nang maalala ang tagpo namin kagabi. Bigla ka na wala kagabi. Para kang ninja kung umexit ha. Tudyo dito ni Jerry. Shit!
Halos mapamura ako ng diretsyong bumuho sa damit ko ang malamig na tubig. Oh, ayos ka lang? Agad ako nilinohan ni Jack sa tinabutan ng table napkin. Yeah, ayos lang ako. Mukhang lasing ka pa yata, Daniela. Buska sa akin ni Vanna. Tumayo ako para magpalit ng damit. Hindi na ako tumanggi ng samahan ni Ella sa silid. I saw you last night, Attorney Ortiz. Panimula nito. Natigil ako sa paghuhubad ng damit at pumihit ito. What do you mean? Magaan kong tanong dito. You called my name last night. Palabas na sana ako mula sa kusina nang biglang sumulpot si Attorney para tulungan kang umakyat. Namula ang dalawang pisngi ko sa hiya at hindi makapagsalita. We've just talked. Itinuloy kong muli ang paghuhubad ng damit. Talk? Are you sure about that? Doon na ako pumihit dito na nakatas ang kilay. Yeah, just talk. May problema ba doon? Wala naman. Ito na ang damit mo. Inabot niya sa akin ang damit matapos ay sabay na kaming bumaba para bumalik sa komedor. Pansin ko kagad na wala doon si Jackson. Kaya tahimik ko na lang muling itinuloy ang pagkain. I will see you again next time. Maybe on Sunday? Yeah, I'll catch you up on Sunday. Ani Jack sa akin. Wala sa loob akong tumungo dito at hindi nakapag-react nang gawaran niya ng halikang pisngi. Pare, mukhang nakakarami ka na ha. Yari ka kay Jackson pag yan pinaiyak mo. Ani Jerry dito. Malabo pare. Kakainin niya lahat ng sinabi niya kapag ito napasagot ko. Kumunot ang noo ko dito. Ano naman kaya pinag-usapan nila kasama ni Jackson? Tumulak na rin ang mga ito at nangakong babalik sa Linggo kasama si Jerry para sa double date na binabalak nila. O babalik daw sa Linggo. Anong plano mo? Ani Ella sa akin. Nagkibit-balikat lamang ako dito at hindi nagkomento. Sa akin walang problema. Ewan ko lang sa'yo. Ani ang may bahay ng parunod Joe. Please, masakit pa ang ulo ko. Tumalikod ako at naglakad papasok sa loob. Bala ko matulog magkapan at bumawi sa ilang gabing pagpupuyat. Isa pa, wala naman akong gagawin ngayong araw at tinatamad ang lumabas para sa lipin ng taniman kung saan galing na rin ako kahapon. Nilubog ko ang mukha sa aking una at pinilit na makatulog, ngunit ayaw akong dalawin ng antok. Pilit kasing bumabalik sa isip ko ang isa na nangyari kagabi sa amin ni Jackson. Oo, lasing ako pero maninaw ko natatandaan ang bawat detalye ng pangyayari. Ang mainit itong halik, ang maalab niyang haplo sa akin. Hindi ko alam kung dala lang yun ang kalasingan, pero isa lang sigurado ako, hindi ako nananaginip kagabi. Totoong tinutugon niya ang bawat kong halik. Kagat labi akong tumihaya na higa matapos ay umiling. No, no, no. Hindi to pwede. You shouldn't have done that last night, Daniela. He is your legal guardian. Nothing more, nothing less. Pinilit ko ang gawing produktibo ang araw ko. Gumagawa ako ng dahilan para hindi ko makasabay sa almusal sa Jackson maging sa hapunan. Umiiwasin ako magkasalubong kami ng landas. Mabuti't malakas ang pang-amoy ko at alam ko kung nasa paligid lang ba siya o wala. Bukas ang punta rin na Jax dito. Tumawag na ba sa'yo? Tanong sa akin ni Ella nang dalan ako ng tsaa kinagabihan. Ah, oo. Tumawag nga siya kagabi. Sagot ko. Anong plano mo? Makikipag-date ka? Ha! Ramdam ko nag-init ang dalawang pisngi ko sa tanong niyang yon. Bakit ka nagbo-blush? Hindi ah. Ano? Kinakabahan lang ako. Mahina akong sagot. First time mo kasi. Saka si Jackson naman ang first kiss mo, di ba? Naparinok ako at mas lalo nag-init. Dalawang pisngi sa hiya. Ibang halik kasi ang pumapasa sa isip ko at hindi alam na pinagsaluhan namin ni Jax. Ikaw mag-double date lang kaya tayo. Di ba sasama din sa Jerry bukas? Uy, wag na, no. Nakakahiya, saka kakairi mo na yan, senyorita. Mukhang good boy naman si Jax. Yun nga lang, parang walang palo sa bilis. Wag ka agad bibigay, ha? Tumango ako dito tinandaan ang kanyang mga bilin. Wala pa naman akong balak talan sa next level kung ano man ang meron kami. Nag-enjoy naman akong kasama siya at kilalanin pa lang mas mabuti. Kinabukasan nga, ay maagang dumating si Jax kasama si Jerry. Naghanda kami ng tanghalian para sa mga to. Salamat sa inihanda ninyo na sana kayo nag-abala. Ani Jax nang marap kami sa hapag. Bisita ko kayo kaya tama lang na paghanda ko kayo. Sagot ko. Salamat Daniela. Huwag mo kaming masahian kung baka mawili kaming makikain dito tuwing Linggo. Ani Jerry sabay halakhak. Hoy, nawili ka naman. Sabay dito ni Ella. Ito naman, di na mabiro. Lika nga dito, tabi tayo. Si Jerry. Napalabi ako at inumpisa ng galawin ang aking pagkain. Tulad ng dati, tinulungan ako ni Jack sa pagkain. Hindi naman ako tumanggit dahil ganito na siya sa akin. Simula pa lang ng una. Anong meron dito? Isang boses ang pumukaw sa masaya naming tanghalian. Attorney, sabayan mo na kami. Maraming pinaluto sa senyorita para sa mga bisita. Sa lubong na wika ni Ella. Meron bang may masakit? Bakit napadalo kayo? Wika ni Jackson. Sa barito ng boses na nagpakabog na matindi sa aking puso. Pare naman, parang di mo kami kilala. Palag na Jerry dito.
I know. Talam yun dapat ang ibig kong sabihin. He countered back. I wiped my lips with a table napkin at ibinaba yun mismo sa aking pinggan. Nawalan na ako ng gana. Padabog akong tumayo. No, you stay, I'll go. Mabilis si Jackson sinabi. Bago pa ako makapagsalita, nauna na itong maglakad palabas ng komedor. Anong problema nun? Tanong ni Jerry. Baka may problema lang sa trabaho. Bababa din yun maya-maya kapag malamig na ang ulo. Segunda ni Ella. Pansin ko ang pananahimik ni Jax kanina pa. Hindi rin ito nagtangka mag-komento sa nangyari. Pero ibang dating sa akin ang ginawa ni Jackson. Hindi porke mga kaibigan ang bisita ko, ganoon na lang niya dapat itong pakitunguhan. Nag-ayang mamasyal sa park si Jax sa kabayanan. Hindi naman ako bumayag na hindi kasama si Ella, kaya naging double date ang nangyari sa amin. Hindi namin pinampas si Jax sa masolo ko, nang ayain niyang sumakay kami ng Ferris wheel sa katabing park. Ayon dito naging Ferris wheel lang ang meron doon. Wala nang iba, kaya hindi masyadong crowded. Strange feelings. Are you ready? He asked in a soft tone. Yeah, but I'm nervous. I said shakily. Napagtad ako ng gagabi dito na mahigpit ang aking kamay. Don't worry, I'll be at your side from now on. Hindi kita bibitiwan at pinapangako ko sa'yo. Makikita mo rin kung gaano kaganda ang nasa harapan mo ngayon. Ngumiti ako dito at ginantihan ng mas mahigpit ang hawak niya sa kamay ko. Unti-unti na kasing umakit pa itas ang bagot niya, kaya mas matindi ang kaba dito sa dibdib ko. Hindi ko rin mapigil ang mapatili kapag gumigewang ang bagot, kaya napapayakap ako kay Jax na mahigpit kung minsan. Relax, wala mangyayaring masama sa'yo kapag kasama mo ko. Tinapik ko ang braso nito at bahagya itong tinulak. Alam mo ang OA mo, wika ko sabay hagik-hik. Itong OA na tong siguradong mamahalin mo. Aniya sa malambing na boses. Umiling lang ako dito tumawa habang pilit na nilalabanan ang kaba. Naging masayang date namin ni Jax, maging ang dinner namin kasama sina Yvonne at Jerry ay punong-puno ng tawanan. Salamat, nag-enjoy ako. Inatid nila kami sa mansion at ngayon naghahanda na sa pag-uwi. Masaya ako, mapasaya ka. Paano? Sa susunod ulit? Ngumiti ako ng hawakan itong aking dalawang kamay at pinisil iyon. Sure, basta hindi ako busy. Wika ko rito. Kung sa Wednesday kaya, ipagluluto kita ng espesyal kong ulam. Hindi na ako nag-alinlangan pa at mabilis na tumango. Mag-iingat kayo sa daan pa uwi ha? Bilin ko rito. Oo ba? Basta sinabi mo. Doon ko na ito kinurot kaya ito napaaray. Sige na, gagawin kayo sa daan. Pagtataboy ko rito. Wala bang kiss dyan? Narinig kong sumibol si Jerry kaya nahihiyaman. Bagay akong tumango para magawanan siya ng halik sa pisngi. Makakatulong na kaya ako na mahigbing mamayang gabi. Bulong niya sa akin. Buli ko itong pinagtulakan para sumakay na ng sasakyan. Tumabi naman agad sa akin si Erin na tumulak ng sasakyan paalis. Masaya ako nakikita kang umingiti, senyorita. If it's not for Jax, hindi ko gagawin. Tumalikod na ako at pumasok sa loob ng mansion. Attorney, mukhang aga nyo ha. Narinig kong boses ni Ella sa komedor. Hindi na ako nagatubili at hinakbang na ang mga paapaakyat sa aking silid. Gusto ko lang matulog dala na matinding pagod sa naging date namin ni Jax. Hinintay ko na lang saan na dadalhin sa akin ni Ella, tapos ay mahihiga na ako. Nasa may veranda ako tagahanda na para matulog na makarinig ng katok mula sa labas. Pasok! Narinig kong mabibigat na pagpapalapit niya sa akin. Agad tumahip ang kaba sa puso ko na makilalang paparating. Here is your tea. Nilapag nito sa mesitang tasa at ramdam kong napaupo sa tabi ko gamit ang isang pangsilya. Bakit ikaw nagdala niyan? Nasaan si Ella? Mataas agad ang tono ng boses ko dito. Pinapasok ko na sa silid niya. Sabi ko ako na magdadala nito sa iyo. Total nasa isang floor lang tayo. Wika ni Jackson sa mababang tinig. Ngunit hindi sapat iyon para kumalma ang paghuhurumintado ng puso ko. Okay ako kanina nung kasama ko si Jax. Malakas pero kampante lamang ang bintig ng aking puso. Pero bakit ibang-ibang tibok nito ngayong kaharap ko si Jackson? Hindi ka na sana nag-abala. Matutulog na rin ako dahil pagod sa date namin ni Jax. Tangka akong tatayo na maramdaman kong pinigilan niya ang braso ko. Mabilis na nag-react ang katawan ko sa ginawa niya. Napasingap ako at dumi ng pagkakasandal sa upuan. I am sorry about last time. Hindi ko sinasadya. His voice sounds apologetic. Pero bakit sobrang bigat ng buntong hininga niya? Pagkatapos, ano? Nabipilitan lang siya? That was a big mistake, attorney. Napahagit ako sa labi. Gusto kong batukan ang sarili dahil alam ko naman ang una nag-initiate ng halik. Hindi ito nagsalita. Tiyak ko pinoproseso din niya sa utak ang sinabi ko. I'm out of the line. I should not kiss you that night. Isang marahas na paghinga ang pinakawalan nito pagkatapos. Doon na tumas ang kilay ko. Bakit ko makapagsalita ang isang to parang napakalaking kasalanan ang halikan ako? Bakit bad breath pa ako? Hindi ba ako masarap pumalik? Will you just stop?
I get it, okay? You did not like that kiss. I'm fine with it, attorney. Huwag mo na ipamukha sa akin, hindi mo nagustuhan ang haliko. Humalakip-kip ako at gumuso. Narinig kong mahina nitong pagtawa. Ano namang nakakatawa dun? You are blushing, Daniela, knowing that I'm not your first kiss? Umawang ang labi ko at kumawi dito. Gusto kong paulanan to ng bala kung pwede lang dahil sa malakas na ere. Luckily, you are not my first. I shot back. Hindi ko to narinig na sumagot kaya binalik ko ang pansin sa harapan. You two seem look good together. Wika ni Jackson sa seryosong tinig. Napalabi ako. Gusto ko ang sinabi niyang iyon pero bakit agad ako nilungkot? Dapat nga masaya ako dahil approve sa kanya si Jax. Pero bakit hindi? He is making me happy. Totoo kong sagot. Napanulog ako na marinig ang buntong hininga sa tabi ko. Natulog ka na. Maaga pa tayo bukas sa hotel. Gumawi ang pansin ko dito. Bakit may ano? Anniversary ng hotel bukas. Nakaisang lahat para sa selebrasyon. What? And you did not even inform me about this? Masyado ka ng beses sa maraming bagay, kaya hindi ko na ipinaalam pa sa'yo. Saan ni Jackson? Tumango ako dito. Tama siya. Hindi ko nga maasikaso ang hotel lalo na sa ganito kong kalagayan. Naramdaman kong tumayo ito kaya naalarma ako. Tumayo din ako at mabilis na binuksan ang cane stick na hawak at humakbang. Daniela, he muttered softly to me. Natigilan ako dahil bigla nitong bahakbang palapit. Yes, attorney, I uttered. Naramdaman kong umangat ang kamay nito sa suot kong 90s kaya napakagat ako sa ibabang labi. He is too close. Maging ang pagiging nito'y tumatama na sa aking pisgi. Huli na nang malaman kong iminubuhol nito ang tali ng aking 90s sa suot. There, nice pair of undies. He whispered right through my ears. Naramdaman ko pang humalik ito sa puno ng aking tenga. Pero saglit lang bago lumayo. Bumagsakan pang ako sa ginawa niya. Shit, kanina pa pala ganito ang suot ko. Buong akala ko kasi si Elang papasok dito. Pervert. Madiin at mahina akong bigkas dito. I only heard a small laugh coming from him. Habang humahakbang palabas ang aking silid. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana muli niyo po akong samahan sa susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone.